Go, 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 and we're live. I'm Parc Cruz, your host. Welcome to Boring Mondays, where we do random image post processing from random folks live on the spot. This is session 16. Helping me tonight are my co-hosts, Matthew, Alejandro, and Phey, Palma, Pasok. And of course, yon, good evening, alam mo, good evening. May humabol ito. And of course, siyempre, sino pa? Oh, diba? Yeah. Okay, good night, folks. Magsasara na po ulit. Thank you for watching. Good night. Kain ako eh. Huwag magulo. Huwag ka magulo. Oh, tingnan mo nga. Anyway, guys. Good evening. Good evening. Ano ba? May cheese curls. May cheese curls. Pero kamera. It's I'm cheese. I'm cheese. I'm in cheese. Okay. Wala akong dala. Wala. Hindi ka kasama sa grupo ng cheese cars. Wala, cheese cars ka. Okay, guys. So, welcome. Nice to see you again. And thanks for, buti si Rommel, nakahabol. Tamang-tama lang yung delay. We were still fixing the connection ni Sir, ating guest. So, babalikan natin. Ikaw muna, ah. Take over ka muna, Rommel, ha? At habang nagda-drive ka. But before we continue, guys, I have to thank the people who help us and sponsor yung show natin. Without them, it's gonna be hard na i-shoulder lahat ng mga gastos natin dito mga sa ating mga show. So, guys, I wanna thank Miss Moon Verona and EJ Bagtas of Nikon Philippines, Raquel and Tito Molly of Castillo sa Davao, yan yung mga tumutulong natin ngayon. And Tita Deng and Gina Fuentes, of course. Tonette Di Magima, Sherwin of PCA Digital Square, Boy Duldalao, Oscar Riliera, Boy Clipdan, and family. Thank you very much, guys. And special thanks to all of our patrons who help make this show possible. Yan yung mga dapat natin pasalamatan, Rommel and Phey. So, Phey, kamusta ang panahon dyan? Malamig pa rin dito. Malamig pa rin dito. Iyon. Anyway, Rommel, alam mo na yung surprise natin kay Phey, pero wag masasabihin kung ano yung surprise natin. Siyempre. No, wag yung surprise natin. Alang niya talaga, nagpagkaisahan na. So, hintayin lang natin. So, anong bago dyan? Saan? Sa inyo. Please. At kayo, At ako, maubusan ako ng tanong. Wait. Tungkol sa COVID? Kahit ano. Sarado pa rin ng kahapon, COVID, diba, anniversary COVID? Nga namin ng wife ko eh. Pero, hindi rin kami makakapag-dinner dahil sarado lahat ng restaurants after 6 p.m. eh. Ah, so, walang okay. dinner sa bahay na lang. May mga shoutouts na, meron na? Meron na, yan. Sila Jap, Ramiscal, tapos lupit daw mag-drive si Rommel. Ano yan eh, grabe. Yun, thanks Tita Deng for, Tita Gina for watching, Rommel Portes for dropping by, thank you. Yun, paramihin muna natin at mukhang masaya, guys, masaya yung show ngayon at we have some surprise guests here dropping by and you'll be surprised. So, kahit kami na surprise para madala namin itong mga yan. So, we have dalawa guests. So, the first guest would be, syempre, kasamahan natin sa industry. And the other one is, well, paano natin di-describe, Rommel? Ayun, nanigas na si Rommel. Wala na. So now we're down to two. Tayong dalawa na lang, brother. Na checkpoint siya. Yes, Japs, nandito. Yan natin. Japs, yep, nandito po yung natin. Naayos lang yung connection. Actually, tinitest na namin kanina. May konting delay lang, tapos pero maayos rin na namin yan. So again, guys, welcome to Boring Mondays, session 16, where we do random post-processing from random folks. So padala na kayo ng mga image for post-processing, and I'll do it on the spot and live. Yon, Mel, I was saying, yung ganda guest na isa. Ganda na ilaw ko ng ganyan, no? Dapat ganyan. Oo nga, eh. Ang may pumuputi siya, no? Hindi pala pwede. Japs, poging-pogi po ang ating guest na yon. Poging-pogi, hindi pa pay. Kaya sabi ko nga, kailangan lang talaga natin ma-invite siya.
this time around. Kasi last Nikon Pro ano natin interview, hindi namin siya masyadong nababaran dahil nga yung connection niya. But this time bumawi na. Okay na yung connection niya. Yun. So, Phey, hindi ka pa rin ako wala ka pa lang. Si Phey, pare, clueless pa rin kung sino yung ano, kung sino yung ano niya. Wala, iniisip ko talaga eh. Magugulat ka na lang, Phey, magugulat. Kung sino yan, ano man yan eh. Akala ko nga pagkain eh. Sabi ko na ko, baka may pinatarang pagkain. Pero marami tayo at pinapair. So, ano muna tayo? Babad man tayo while Romaki is assisting Direk. So, pagpasok niya, okay na yan. Kaisa na natin yan. So, guys, anyway, just to give you, our guest is actually Direk Chris Librojo, one of the Nikon Pro who, ang specialization niya is videography at saka mga controversial na, controversial topic. So, titignan natin kung may aaway na laban siya ngayong gabi dito sa show namin. Baka civil war to. Yun, mimute mo na kita, Romela, at mas malakas pa yung hangin ng kotse mo kaysa sa audio namin eh. Yung aircon? Oo nga eh. Ang hirap ng connection ko pagka ganito pala. Saan ako napapadpad eh. Anyway, guys, our topic tonight is actually we prepared some topics though. So the main topic is usapang pogi and videography. So yun yung mga pag-uusapan natin. And of course, para ayan, Mac is back. And Mac we're is live. Back. Very good. Again, just in time. For our audience, pasensya na po. Alam niyo naman, ganun talaga pag live. Multitasking tayo. Yes, of course. We have to make sure we give you the best experience ever. So ayan, so okay na siya. So maya-maya na makikita. Magpa-flash na siya dyan sa screen. So, good. Alright. So, yan muna natin. So, i-introduce muna. Ayusin muna natin to. So, Maki, we're talking about the main topic, usapang pogi at videography. Okay. Then, yes. Of course, we have our group topic. Ito masaya yung group topic. Mamaya ko na sabihin pag nandyan na yung guest natin kasi kasama rin kasi siya sa group topic. Yeah. So, until now, Paps, nag-iisip pa rin si Phey kung sino ang secret guest. Sabi ko nga, Rommel, agree ka, pagpasok nito, ito yung time na pwedeng pagyabang ni Phey. Oh, pambihira. Hindi pagyabang tong show ngayon na to. Ano? Yes. Hindi pwede pagbawalang bahala yan. Tsaka, sa mga nanonood natin, paki-share yung link kasi promise kapag sigurado, hindi nyo share ito, magagalit lahat okay. Ng mga kaibigan nyo. Introduce nyo na itong guest natin. Papasok ko na siya. Okay. So, ang ating unang guest for tonight, syempre, sinabi nga natin, si Direk Pogi. Pogi naman kasi talaga. Wala ng question doon. Nikon Pro pa. Yeah, so wag na natin patagalin. Baka bago maputulan na laman. So guys, let's welcome Direk Chris Librojo. Napakahirap ano to imbitahin. Pati connection, hindi nakikisali. Ayan na. Kompleto na yan. Nahirapan. Kaya relax lang. Kaya relax. Relax. Pinagpawisan yung beauty niya. Baka naman Nikon, magbakan niyo yung Nikon Hong Kong. Ay, grabe. Yo, Direk, how's life, how's work, COVID-19? Yan. Anyway, ginawa na namin lahat. Sinubukan natin. Alam mo, gustong-gusto ko talagang makasali dito eh. Dahil siyempre, pag tinawagan ka ni Park Road, pambira ka naman. Huwag ganun. Walang pressure. Cannot say no eh, no? Hindi. Ano nga, 'di ba? Buti nga nakasama na si Direk finally. Ito ngayon solo spotlight tayo kay Direk, 'di ba? Ayun. Maki, go ahead. Wait. So guys, Direk, before we start, baka may mga gusto ka munang batiin at bago na 'yung ano. At saka mas sanay ka sa ganitong ano, show ganito. Mas showbiz ka kaysa sa akin. Okay. Ikaw, so anyway, a question mo na house life, house work, house COVID-19. Eto, nasa house lang. Okay. House lang. Patay tayo dyan.
Yun na nga, hindi actually, okay lang naman. Kasi talaga naman, eh, nakaano pa rin naman. Technically, we're still all in lockdown. I mean, pinapayagan mo ba, but still for the essentials. So, good na yan. Okay pa rin yan. Okay pa rin yan. COVID-19 version 2.0, no? Oy, si Direk, ang poging Direk, oh, di ba? Yung number one fan mo, Chris, nandito. Ayan okay, na, oh. Ako na ba doon? Ako na ba yun? Ako yung babate. Okay. Okay. Yeah, anyway, yeah, go, sige. Go. Binabati ko yung ano. Binabati ko yung mga, anyway, nanonood. Hello, hello sa inyo. Oo, pagpasensyahan nyo na. At, medyo may ano, medyo nawala. Medyo nawala. Medyo nawala siya. Ay, ito pa. Nagdawal ganun eh. Ang masama kasi, ganun niya eh. Ayan tuloy. Nagkatatawa ka ko. Okay na. Medyo nawala. Ano lang, medyo nawala. Is he using Wi-Fi or cable, Mackie? Which one? Which yung is which? Wi-Fi na ulit kasi yung sa cable talaga hindi daw nag-ano, hindi nag-work. Baka, baka yung, yung kable siguro siya. O, diba? Tapos yung sa Wi-Fi nga, buti nag-ano na, finally nag-connect na siya. Tapos yun nga, naka-open na siya ng kahit pa paano ng mga browsers. So naging good na. So ngayon, right, titignan natin anong nangyari. Baka may sumabay bigla, nag-open. Oh, para ano to, Direk part 2 to eh. Ganito rin yung niya doon sa last show eh. Labas-pasok eh. ang sabi naman niya, ano, ang last option kapag talagang hindi maging stable, kagamitin na niya yung phone direkta na. Ah, okay. That would be, I think that would work. Yun, so, okay na. So, walang problema. Ang point lang dito, kasama natin siya at saka hindi pa pwedeng hindi natin matanong ang mga dapat natin talong sa kanya. Yes. So, guys, again, yun, nandito na siya. Tingnan natin kung maglalabas-pasok ulit siya. Yun! Yan! Stress out. Mahal ka pa rin namin. Huwag ka mag-alala. Alam mo, bigyan ka talong reality. Last time, hindi masyado pansin yung labas-pasok kasi marami kayong Nikon Pro. Ngayon, pansin na pansin ka na kasi ikaw yung may gusto mo. Ang wag ka mas-stress. Anyway, ngayon kasi, honestly, lumipat ako sa cellphone ko eh. Oh, yun. Sa cellphone ko talaga. So, babatiin ko muna yung mga nanonood. Hello sa mga nanonood. Kamusta kayo dyan sa inyong quarantine facility? Hindi, bahay natin. Anyway, ako nandito lang din sa bahay. At na-miss kong mag-live. Alam mo yan, na-miss kong mag-live. I know, kasi, I know. Hindi ko magawa sa bahay yan dahil mahina internet dito. Alam mo na, sa tabi ako ng tuk. Sa pagit, mahilig ako niyan eh, sa tabi ng bundok, inaantok ako pag tumabi ako sa bundok. Anyway, sige, ipato niyo lang yung mga tanong niyo kung ano man yung pwede. Okay, kahit technical. Ayan naman, sige lang. Guys. Okay guys, so okay. Ayan, nakaredy na si ayan. Direk. So anyway, thank you Parc. Kapag yeah. Sa akin dito ha, at gawin natin to. Okay, try natin. Excited yung bata, Parc. Anyway, so nakikita ko later may ibebentang mukhang magpapaputol ng globe na. Wala talaga globe. Wala kayong tibay makasahan. Pabira. Anyway, guys, our main topic tonight is usapang pogi and videography. So yung usapang pogi means yan yung mga controversial topics na gusto ni Pogi. And syempre, kapag videography kasi talagang ginagawa niya to. Yan yung ano niya. That's his bread and butter and yan yung specialization ni Direk. Yes, tapos, exactly. Okay, also, we have our group topic. Which is yung group topic is ito yung met na sasagutin ng co-host at sa mga guests. So, lahat magpapartin. So, we normally prepare three topics. So, tonight, topic number one, to be polite or just to be honest. Yun yung ano niya. Okay, so mamaya natin, mamaya ka, meron para sa iyo. Mag-drive ka lang dyan. Yun. So, number two, if you were famous, what industry would you like to be famous in? Diba? And finally, ang bago natin, maganda to, it would be a regular thing, I think, sa mga topic natin. Ang pangalan, Roleta ng Opinyon. Ano ibig sabihin ng ruleta ng opinion? Maki, paki-explain ano ibig sabihin ng ruleta ng opinion. Yeah. Oh, Rommel, so naalala mo naman 'di ba nung nagpa-raffle tayo dati? Ginamit natin yung ruleta ng kabalastugan. So ngayon papalitan natin. Ilang minuto mo tinigil yan? Hindi, mabilis lang. Pero ang difference ngayon yun, imbis na raffle, ang nakalagay doon,
mga topics na magbibigay ka ng opinion. Pero depende kung saan matatapat, syempre, di ba? So random yun. So ganyan. Yung so kunyari, sabihin na natin, kunyari, sa, doon sa ruleta, may love or girlfriend, food. Yeah. So papaikutin yan. So pag during the time, tapos kung ano yung babaksak sa'yo, yun ang bibigay mong opinion mo. So, di ba? So pa, sa lahat tayo magjo-join doon. Oh, lahat tayo. Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw. Huwag ka mag-alala. Oh, masyado ka naman nervyoso. All right? Yan. And for those who are watching again, this is Boring Mondays where we do random post processing of random images from random folks. You may submit your photos to either my DM, Marc, Angelo, Alejandro, to Phey Palma, to Rommel Marcelo, and siyempre doon sa mga friends ni Direk Chris Librojo, pwede nyo rin send sa kanya para i-forward sa amin. So guys, again, ito ang maganda. Your photos will be either in JPEG. Ano nga yun? JPEG? Wait. Ako na. And RAW format. Okay. Baka anong pa sabihin mo. So guys, yan. Yeah. Send in your photos for post-processing via Facebook Messenger to any of my co-hosts using JPEG, PNG, TIFF, or RAW file format. So yeah. Yan, either way. Yan, sir. Hi, Sir PayPal. Also, do not forget to share the link so na may link to end. By the way, guys, since this is a new platform, so simulcast po tayo from YouTube, from Park here, and also in Park's page. Kaya share lang natin. So tatlo tayo simultaneous nating talaga binubugbog ko ang aking binubugbog ko yung bandwidth ko ngayon. Sir, na naman nakikita ko ah. Hello, Sir Gamart. Yeah, shout out to Eunice Garcia. Hi, sir. Wait, si Eunice, okay ka na? Naka-ano ka na? Naka-move on ka na dun sa sinabi ni Park? babalik nyo na naman. Ano ba? May mga photo nga siya lately. Ano eh? Ano na nga yun? Panalo. Oh, di ba? Kita kayo. Nilike ko na. Yes, yun. So anyway, so habang may kausap si Direk Chris, Phey, kamusta Phey? Ako, okay lang, bahay. Bahay-bahay lang. Paano daw ang balita ng Chinese New Year? Sige. Sige, brother. Yeah, sure. Ano yan, sabi mo, Maki? Paano daw ang balita sa inyo sa pag-celebrate ng Chinese New Year? Oo nga, ang tagas ng kulit. Chinese New Year next, ano pa yon? Sa 7th of, first week yata ng February. Hindi pa naman, pero nag-uumpisa. Halos dikit, di masyadong lumalayo, medyo dikit din sa bakasyon. So, medyo baka mahaba-habang holiday na naman kami niyan. Which is normally dapat na sa Pilipinas. Nasa bahay ka na, nag-holiday ka pa. Saan ka pa noon? Iban. So, ayan o, sige, simulan muna natin si Direk. Let's ask about anything. Guys, if you have any question about videography or anything under the comment section, anything he could answer, go. At bihira, napaka mahalang oras nito. Mahalang oras ang director na to. Yan. Pero Direk, matagal ka na namin. Nakapila ka talaga. One of the na nasabi, ipipila sa Boring Monday. Kasi nga, last time, we were not really able to ask you question or really concentrate on you. Talaga kasi para kang kabuti, labas-pasok yung last night. So, ngayon sabi ko, we have to spotlight or do at least, at saka pasok yung Boring Monday sa personality mo eh. Dito, pwede kang, tingnan mo nga si Joe, nagpakatotoo eh. Diba? Dito, pwede kang magpakatotoo rin. Yan. Anyway, sige, simulan natin ng first question, round of question kay Direk. Gusto ko sa videography muna eh. Go! Pasokin na natin yung videography. Okay. Direk, when it comes to videography, technical side muna tayo, ano ba ang mga dapat malaman muna? Oh, okay. First, actually, una, bago ka dun sa videography per se, dapat, una, alam mo dapat kung anong klaseng videography yung gagawin mo. Of course, right? Mm-hmm. Diba? Okay. So pag alam mo na kung anong klaseng videography ang gagawin mo, pwede kang mag-cover lang, pwede kang mag-live feed lang, pwede kang gumawa ng short film, gumawa ng commercial, indie film, magkakaiba sila eh. So pag nalaman mo na yon, siyempre susunod mong problema kung anong equipment yung gagamitin mo. Diba? Okay. So yung exact na equipment para doon. Wala namang parang isang equipment para sa lahat.
So ngayon, okay, may settings din siya para din sa gagawin mo. So first, kilalanin mo muna yung sarili mo kung ano ba gusto mong gawin. Yan yung una. Okay. Pinaka-important. Okay. So yung ano, okay. So for someone who's starting, let's say, so you don't really have to buy a video cam agad if you're starting. You could start with, siguro sabihin natin, a basic camera phone. Kasi every camera phone right now could take video. So pwede ba yan as a parang tool to start? Yes, actually, yung mga camera phone ngayon, paganda na siya ng paganda. Pero syempre, to practice, you can use camera phone. Pero pag nagsimula na si client, kunyari, maniningil ka na. I think medyo weird sa client yung magbabayad na makikita ang camera phone yun. So for practice camera, okay, camera phone, okay siya. But then of course, you need to upgrade very soon kapag natuto ka na. Ganun. Okay. Pero Direk, okay. So, punta tayo doon, siya sabi niyo nga i-identify muna kung anong klaseng videographer ka. Would you consider yung vlogging, yung mga nag-ano ngayon, nag-open ang channel nila sa sarili sa YouTube using yung handheld and naka ano nga tawag doon, yung stick and then doing the whole vlogging thing. Is it a videography per se then? Would you consider that? Actually, yung vlogging, it's something really new. Diba? Recently lang si vlogging and video logging, vlogging. So anyway, so it's a form of videography pa rin. Any form kasi parang nagsimula sa word na nung wala pang mga compact camera, nagsimula sa malaking camera, tawag dyan, cinematography. So ngayon, nagkaroon na mga maliliit na, so everybody knows how to shoot, etc. So you would say that vlogging, parang new generation of type of video na naman ang vlogging. Kasi ako, naabutan ko yung transition ng mga parang conservative video. Tapos, they were always discussing or debating about MTV. Kasi nga, iba yung way that MTV went to video. Parang iniba niya. So yung ba yung ibig sabihin mo na nandun tayo sa stage ng okay, we're on that MTV type of modern videography. Now, vlogging is now the new MTV. Parang ganun ba? Yes, in some point, pwede siyang tawagin ganun. Kasi ano siya, nag-mutate eh. In time, syempre dumasabay tayo sa panahon. Diba? Mm-hmm. So yung style na yung iba talaga. Kasi before, napaka-strict ng cinematography. Ha? When you say cinematography, napaka-strict noon. Hindi siya pwede yung handheld or whatever, hindi siya ganun ka, parang raw. Ngayon kasi pag nanonood ka, alam mo ba yung nakikita mo mga mas millions of views, yung mga medyo raw yun yung mga gusto nila ngayon, ayaw nila nung napaka-polished na video so mas raw, mas gusto nila naging ano, no, naging internet. Factor ka siguro yung mga reality TV show na talagang live parang doon nagbase, no? Gusto nila yung unedited talaga, ano, no? Tsaka parang ang lumalabas ngayon, Direct, parang ang gusto ng tao is yung, the word is relatable. Kasi ano na, it's happening real time habang ginagawa yung vlogging. Oh, yun. Actually, the thing is, ngayon kasi ngayong time, kung bakit nag-transition sa ganun, kasi everybody can, kaya nilang makabili ng camera eh. Halos lahat kaya nang may camera sa kamay eh. So, parang normal na sa kanila to shoot eh. In some point, mas nakaka-relate sila pag medyo totoo, di ba? Yung hindi yung masyadong kagaya ng pagka dumaang cheeks, di ba? Sobrang bango, ayoko nun. Gusto ko yung medyo mapanghi. Hindi, yung medyo normal lang. Ayan na. Okay. Nag-disclaimer na ba tayo, di ba? Meron. Iba yata yung cheeks na dinidescribe niya na biglang dumaan eh. Okay, Maki, kindly tell other people who's our guest again at mga may mga kapapasok lang, Maki. Anyway, good morning, Kuya Edwin. To answer your question, our guest for tonight is Direk Chris Saktong Pogi Librojo. Edwin, kung hindi mo alam siya yung ano yung Milky Way chocolate na pinag-uusapan. Yan yung Milky Way, the one and only. Okay, ikaw, Pepe, may question ka kay Direk? Hindi pa, dahil sakto na tanong nyo eh, kaya bigla na parahe doon ako doon sa sagot niya eh. Okay, go. Okay, sige. Sakto na, sa isip ko nga yung mga vlog na yun eh. Oo. Okay, so yung Dedel, so gawin nyo kasi progression yung question natin. So, kasi ano eh, wala talaga tayo script dito. So, talaga ibabase ko talaga so kung ano yung flow ng usapan natin. So, mas maganda. Let's start sa question na, di ba,
what is videography na habang nagsa-start ka. So sinabi nga ni Direk na kailangan identify mo muna saang aspect ka ng videography. Kasi iba-iba pala, marami yan. Marami. Equipment, depende rin doon sa paggagamitan. So hindi nga, katulad nga, nabanggit nga, it's not a one device na isang camera, isang video camera lang. Lahat yan pwede mong paggamitan. So hindi rin. And then nag-transition tayo na, yun nga, tinanong natin na yung sa vlogging, is it considered as a new form of videography. Yun nga, sabi niya. So, kasi ano, nakabutan ko yung time na pumasok yung MTV. It was really controversial for some directors and some video makers na ano, nasabi nila, some people would actually adopted that they liked the idea ng MTV kasi it's kind of wild, weird. Talaga iba eh. So, hindi ko alam kung ano. So, nabuta ko yung transition. Now, ito nga, nabanggit nga, it's like yung vlogging or yung nga, yung type. I don't know what we really call yung type ng mga video ngayon eh. More on reality type eh. Na siya eh. Raw unedited form. Life kung ano-ano talaga. Tapos kung may mag-edit naman, ano naman siya. Eh. Hmm. The cooking shows. Yeah. Even the cooking shows. Yung during my time na when I was starting photography, Direk, correct me if I'm wrong, kasi parang we were parang a group of friends na nag-photography din. Sabi namin, once siguro na we try reaching our peak sa photography, eventually videography would be our next step eh. Or it's vice versa. Ano ba? Mas plus factor ba na meron kang may background and knowledge about photography before you go to videography? Malaking bagay ba yun? Actually, when you say videography, it's actually photography. Di ba? Na marami lang. I mean, parang 24 pictures kami in 1 second eh. So, kaya nga, ang tawag dun sa nag-iilaw na tropa ko, pagka nagsishoot ako, ang tawag sa kanya, Director of Photography. Kasi siya yung... DOP. Okay. I would ask that. Gusto ko malaman niya yung difference talaga niya. Photography talaga siya per se. Talagang photography to, then gumalaw lang. Ang difference lang talaga is, from one point to another point, ano yung itsura niya from one point, tsaka ano magiging itsura niya sa... Kunyari, lumakad siya kasi nga may motion. And pagtigil niya doon, kung ano itsura niya. So talagang photography din siya actually. It's photography din, videography. Gumagalaw lang siya. Mukha lang siyang gumagalaw, pero it's photos talaga. So, na in talaga. Marami lang frame, marami siyang frames. Kumbaga, yun yung ano lang. Kasi ano ah, yung DOP, I'm really curious about that. Para kasi parang gusto, yan yung gusto kong pasukin. Kung papasok ako sa field or ano nyo, yung ano nyo, sa market nyo, yan ang nakikita kong maging ano eh, mas pinaka-role ko, that would be DOP, Director of Photography, or Cinematography, di ba? Yan yung ano, Director of Cinematography yata. Yun yung ano niya. Okay. Oh, interesting. Okay, yan, isang team, halimbawa, gagawa ng short, sabihin natin, 5-minute na video, ilang tao ang kailangan mo? I mean, ilang kayo sa team? Okay, so isang short film. Kunyari, short film. Ang kailangan mo, kunyari, indie lang naman. Or yung mga artista hindi kilala. Kayo-kayo lang, tropa-tropa lang. Medyo kakaunti yung kakailanganin mo. First, of course, kailangan mo syempre yung shooter. Yung videographer mo. Well, we call it cinematographer, videographer, shooter. O basta may hawak mong camera, that's one. Pwedeng isang camera lang kung mahirap ka pa. Number two, pwedeng yung DOP mo. Nagsisimula ka pa lang eh. So si DOP, pwede rin siyang, siya niya yung nagsiset ng ilaw din. Dahil indie film pa lang, pwede na rin siya rin yung medyo gaffer mo. Siya na rin yung magtatayo ng ilaw din. All around din, no? Okay. Oh, siya na rin. Oh, siya na rin yung nag-iilaw. So dalawa na kayo, no? Oh, kailangan mo lang ng isa pa para sa look ng artist. Yung pinaka tawag niyo ron, makeup artist, so siya mag-aayos ng lahat, pwede sa kanya rin yung wardrobe, siya na rin. Pwede ba? Okay. So yung tsaka set design, isa sa pinaka-importante yung set design. Yung set designer ko usually ginagawa ko na rin siyang siya yung aking what they call this, location manager. So siya na yung maghahanap ng location, pupunta ahead of time sa location, yung lugar bago dumating. So yun. Makikipag-usap sa mga pwedeng mga problema sa area. So, parang ganyan. So, apat, okay. Basically, aandar ka na eh.
Well, siyempre yung, okay. Yung isa pa is kailangan mo ng PAPA para pilihin ng pagkain. Alam mo na yun, naubusan ka ng tape, okay. Tatakbo, yung mga ganun. So, isang runner. Okay. So, that's just for a short film. Ha? Short pa lang to, short film pa lang. Short so, I would lang. Think, mas malaki na kaya sa gandaming. Okay. Okay. Kaya pala pag end credits. Kasi naman na yun, yung videographer niya. Siya na rin magdadala ng gamit niya, magtayo ng tripod. So, alam mo yun, magiging multitask talaga bawat isa. So, pero pag kilala lang artista, medyo ibang usapan na yun. Nagmumultiply yun ng mga times 10, yung mga tao. Parang ganyan. Mm-hmm. May mga PAPA na. Ayan. Ayan po, Direk, may question po. Yes, and marami ang camera. Ang director po, director lang. Okay. Next, okay, tuloy. Sige, go pa. Ito pa, may question po si Sir Japs Ramiscal sa inyo. So, Direk, paano po ba maging... Ah, sige, go pa eh. Ayan, ang tanong ni Sir Japs. Direk, paano po ba maging DOP? Anong requirements or qualification para maging DOP, Director of Photography? Hindi DOP, DOM daw. DOM. Paano maging DOM? Buti na lang, simpa ako. Anyway, paano ko magiging DOP? Of course, number one, dapat may range sa pag curve ng light, pag pacify ng light, pag gamit ng light, paano mo siyang pabalik, paano mo siyang gagayahin, paano mo siyang i-manipulate yung ilaw na magmukhang araw kahit hindi siya araw. Yung parang ganun. So, may kailangan malaki kang knowledge doon. Kasi, ikaw yung, kasi light eh. Alam mo yung photography, di ba? Yan yung number one, light eh. So, ikaw yung magbibigay, when, pag sinabi kasi, kunyari ako, sabihin ko, gusto ko ang mood ko rito, medyo sultry, medyo malandi, ha? Ganito, etc. So, iba kailangan ng mood ng lighting mo noon. So, dapat alam mo na yun. Okay. Dapat gusto ko, pag sinabi ko, eto, medyo science fiction yung dating. Kailangan yung ilaw ko mukhang science fiction. Diba? May nakikita akong mga comedy. Masarap ang trabaho, masarap ang trabaho ng DOP. Yung lighting niya, comedy, diba? Pero yung lighting niya, alam mo, comedy din. Kumbaga, alam mo yung ginagaya nilang mga ang weird eh. So, kailangan, yung DOP, alam niya yung mood nung, yun yung ilalabas niya para, alam mo. Okay. Hindi mo makukulat sa post. May ano ba yan? Meron bang course, like crash yan, course? Tama, actually yan yung tatanungin ko eh. Pero before he answers that, ang question muna dito, is it, do you really have to go to a proper schooling to do this? Or you could just bypass everything, let's say, learn it by eye, or parang widow ka ba? Self-taught. Kaya? Or mag-VA. And what's your stats? Sige, Sige. Okay. Nakita ko na, baka may dadating na maganda dito eh. Alright. Okay, number one, marami na ngayon na talagang self-taught na director, YouTube Academy, tinatawag nilang YouTube lang, it can work, pero kasi may limit yun eh. May limit yun. Ano yung limit nun? Kasi kung ikaw mag-aaral sa YouTube, okay lang, mag-aaral sa YouTube. Pero ang hahanapin mo sa YouTube na aralin mo, yung alam mo lang hanapin. Tama? For example, may mga terms na hindi mo alam eh. Paano hanapin? Ay, kailangan ko lang matutunan yun. Siyempre, hindi mo mahanap yun kasi hindi mo siya alam eh. Di ba? Unless na narinig mo rin yun sa ibang tropa mo, na uso yung word na teal, orange teal na kulay, whatever. Orange yun, gagawin yun. Kahit malungkot yung scene, ganun pa rin yung kulay. So, alam mo yun, so, but I suggest, at least, kailangan siguro mag-aral ng proper, di ba? Para yung tinatawag na hindi ka kabisote, di ba? May nakikita kasi ako nag-edit, na kabisote mag-edit eh. So, di ba? Yung shortcut, pwede naman. It work talaga. Pero sabi ko nga, iba pa rin yung may proper training. Kasi, pag may proper training ka, pag isinalang ka dun sa ibang bansa na may proper training, madali kayong mag-usap. Magkakaintindihan kayo sa pangunan. Yes. Ngayon, kung ikaw YouTube Academy, pag kinabit ka ron, magmumukha kang kamote. Kaya hindi ko maintindihan, gano'n. Okay. Ang hirap nun. Sasala ka lang gano'n. So, sige, Direk. Diba? So, ano yung course or ano yung technical course na kailangan mo matutunan? Technical course na kailangan matutunan. Okay, sige. So, ano yung technical course na kailangan mo matutunan? Okay. Well, pwede ka kasi may short course kasi ng filming talaga. Pero diba? Although medyo magugulo yun eh. Medyo, ano ba gusto mo kasi una? Ano ba gusto mo? Gusto mo ba
maging director ka? Mm-hmm. Gusto mo ba maging DOP ka? Mm-hmm. Ano ba yung gusto mo talaga? Pwede ka kasing maging scriptwriter, di ba? Mm-hmm. For example, no, nung nag-aral ako ng maiksi lang na scriptwriting, tinanong ako, oh, bakit nag-aaral ka ng scriptwriting? Eh, hindi ka naman magiging scriptwriter. Actually, ang purpose ko, kaya ako nag-aral ng scriptwriting para maintindihan ko yung sinusulat ng scriptwriter. Alam mo yun, naiintindihan ko siya bakit ganun siya. So, parang sample, yung scriptwriter, ayoko kasi pag nababasa ko yung scriptwriter, tatlong tao yung sinulat. Ang tunog, parang isang tao lang kasi siya rin yung nagsulat eh. Iba yung scriptwriter na pag siya yung nagsulat, tatlong tao, mararamdaman mo iba yung gesture ng isa, salita ng isa, magkakahiwala, yun yung magaling na scriptwriter. Maiintindihan mo lang yun, pag inaaral mo yung scriptwriting. So, something like that. Mm-hmm. Aral talaga. Okay. Rommel, basa. Hindi nabasa ni Rommel. Meron ding self-proclaimed course, ano to? Meron ding self-proclaimed course na DOP. Mukhang may inside joke to dalawa mag-ano tayo, tandem ng dalawa na yan. Pero dyan, hindi ba inside joke yan na hindi natin alam? Oo nga. Sige nga, Direk, meron ba talaga? Meron ba niyan? Hindi, marami naman talaga. Honestly, marami mga ganyan talaga na parang kunyari, gumawa ka ng isang video, pwede ka naman talagang tawaging DOP. Pwede ka naman din tawaging director. Marami naman talagang ganun. Honestly, pwede naman yun. Wala naman yung bawal doon. So, ganun lang siguro yun. Ang safe nung sagot na, no? Ayaw pa. Mamaya pa initin nyo. Maya, lalabas rin yan. Anyway, guys, again, this is Boring Monday, session 16, where we do random post-processing for random folks. Right now, we are enjoying the topic of videography with Direk Chris Libro, of course. Yan. So, post your question, guys, at marami tayong matututunan dito. At libre to, libre. So, abusuin na natin habang... Ang dami ko na rin natututunan finally kasi, di ba, dati, ang akala ko, pag sabi mo videography, yun nga, yung kuha kang camera, kuha ka ng, di ba, yung scene na nangyayari, tapos okay na, edit konti, okay na, hindi pala. Ang daming dinadaan ng tao. And not to mention, katulad nun, binanggit ni Sir Chris kanina, 5 tao for a short film, ano pa yon, parang pinaka-conservative na parang bahala na kung anong output nun, pero 5 people agad for just a 5-minute short film. Hindi pa nga ito yung mainstream ng mga artista kasi nga sabi niya madadagdagan pa yung mga tao na kakailanganin. And then ayan, natutunan ko na rin finally yung director of photography, and then you have your videographer itself, tapos yung mga PA, tapos yung ito na nga yung sabi nga ni Direk na hindi rin naman siya pwedeng parang nag-VA ka lang or nood-nood ka, matututunan mo na. Hindi. Kailangan mo pa rin talagang aralin. So, inaaral ang pagiging... Yung, kasi I think ang gusto niyang pag-aralan nyo kasi it's the fundamentals. Or sabihin na yun pa rin eh. Kasi even though, let's say, you have the experience but yung fundamentals, hindi mo... Direk was citing a sample about the color, the teal and orange. Yung saksakan ng gasgas ng kulay na... Ginasgas na yung kulay na yan eh. Ang dati gusto ko nung nakita ko lahat yata nilagyan na lang ng teal and orange. Hindi, honestly, ako nagsawa ako sa kulay no kasi again, okay, I love post processing, so Direk knows that. Now, sabi ko nga ang gusto ko nga maging DOP and why kasi I love playing with colors, and part of playing with colors is knowing when to use a certain color to match the mood nung ginagawa scene, mong photo o scene. Pero kung lalagyan mo ng teal and orange lahat, whether masaya o malungkot o ano, eh hindi, di ba? Okay. So, yes. Now, it works for someone. Like, let's say, who's the director for Transformers? Michael Bay. Michael Bay. Okay, so Michael Bay, kahit ano, pinapaputok niyan. Okay, so basta lagi mas movie niya, may puputok, sasabog, at may kuitis na dyan. Pero he loves saturated color. He plays with that. Pero that's his trademark. Whether hindi mo na siya ma-question eh. Nandun na. Kung ikaw si Michael Bay, di ba? Mm-hmm. Pero kung ikaw si Rommel Marcelo at magkukulay ka lang ng ganyan, dahil barka, di ba? Hindi na eh. Ano ka ba naman? Gusto ko lang magsaya. Nakalimutan ko pa yung sasabihin. Ano daw yun? May palusot eh. Hindi, alam mo bakit? Alam mo bakit? I'll give you a sample. Yan, katulad yan. Yung ginawa mong pag-ilaw sa sarili mo, mali. White shirt, white wall,
tapos todo ilaw, tapos ulo mo lumulutang. Ano yung itsura niya? Hindi ka na lang niya sa bisita natin. Alam ko yung purpose mo nila kasabay ilaw para mag-maputi. Wala akong choice eh. Nandito lang ako Magtanggal ka ng t-shirt. Magtanggal ka t-shirt para makita. Tanungin natin si Direk. Direk, kung ikaw ang titingin dyan, paano mo aayusin yung kulay ni Rommel dyan, yung itsura niya? Oh, sige. Patay ka. Papatayin mo yung camera. Oo, oh, tama. Grabe ka, Direk. Ha? Grabe ka. Yun ang straightforward na. Direk, below the... Below the belt yan, Direk, ha? Ikaw, ha? Akala mo, may nakahanda ko mga question sa'yo. Magugulat ka sa akin, tingnan mo. Hindi, bigyan ka, isa. Sige, sampulan mo. Hindi, mamaya na. Okay. Magpa-process na ako, ha? Meron na akong may isang photo na. So, guys, try to solicit more photos. So, I have one, may nakapila na dito. Nagrekta sa akin, it's from Mymy Alagaban of Bacolod for processing. Yun. Yeah. So anyway, ay, teka, babatiin ko pala yung tukayo ko. Hi, lasagna, hi. What? Dito, sabi nito, hi, cheese curls. Hi, lasagna, hi. Kasi yun, Romel, sa susunod, huwag ka magbabanggit ng nasa live. Ayan, Ryan Socorro D, may ulong lumulutang. Ha, ha, ha. Sabi nga niya, Babs, pag nagkita tayo, umayos ka. Hindi ka na makakapagtanong sa akin. Kala mo yan. Mo, si Doc Louis Gutierrez, imagine mo, may show rin yan. Anong sabi niya? Akala ko may doktor. Patay ka. Pero guys, wait for that because Doc Louis would be one of our guests our coming shows in Feb. And ito na yung mga professionals na may hobby. Yan yung mga topic. Pero not just a specific professional, they are mga doktor na naging photographers rin. Yan yung magiging batch nila. So, wait for that show on Feb. Yan. Okay. Direk, may question pala ako, isa lang, Direk. Direk, kasi iba mahilig magkulay regarding with the videography. So minsan pag ito sorry dun sa ibang mga videographers, wala naman akong pinatatamaan pero hindi pa ba? Kunyari, minsan pinansin mo hindi kasi bagay. Obvious para hindi wala akong ibig sabihin. Nating in particular kung sinong videographer man, kunyari, there's a certain scene, yung kulay na ginamit is hindi bagay. Mm-hmm. Hindi siya akma dun sa mood. Pero magandang tingnan. So, syempre, may pumuna. Mm-hmm. However, parang sinasabi, hindi. Parang, mas gusto kaya kasi medyo cinematic look. Parang ganun daw. Okay. Wala naman. Saka, ano ba ang magiging bay? Ano ba ibig sabihin na cinematic look? Cinematic para sa kanya. So, yes, direct ang natin papasagot yan dahil yung word na cinematic would be applied on mga cinema or mga movie still. So, okay, direct, take over. Go ahead. Holds bar. Direk, ano pong take you doon sa mga ganun? Marami talagang bagay na magaganda. Okay, maraming mga bagay, mga kulay na magaganda. Pero sabi mo nga, ilalagay mo siya sa tamang lugar para mas gumanda. Yun actually yung magiging cinematic yung look. Okay, hindi dahil nga yung sinasabi natin kaninang kulay na orange and teal, cinematic agad. Baguhin siya, cinematic, iba kasi yung meaning nun eh. I mean, kailangan lahat ng medyo balance. Okay, ganito. No? For example, when you say cinematic, malapit sa katotohanan, pero kasi yung katotohanan minsan mahirap talagang ilabas yun eh. For example, yung talagang kunyari lumabas ka, tanghaling tapat, talagang hati yung mukha mo sa shadow eh. So, iba talaga yung katotohanan na yun. So, pero pag ginawa mo cinematic yun, paglabas mo sa tanghaling tapat, meron yung filter eh, hindi mo nakikita. So, may filter yun para wag masyadong sunog yung side ng araw. Di ba? So, may reflector yun para hindi masyadong lubog yung shadow. Parang ganun. So, kailangan, yun yung babalansin mo para yung scene magmukhang cinematic para sa ginawa siya para sa screen. What exactly is cinematic? So, yun talaga siya. Well, yung sinasabi niya, yun nga, yung balance ng color mo, shot, yung composition, kulay, pinagsama-sama yun, doon yung sa isang square, sa isang sa monitor. Ginawa siya para sa monitor eh. So sabi ko, ang pinaka-importante sa lahat, yung nakikita sa monitor. Wala akong pakialam kung may basura sa gilid doon.
Pero yung sa loob ng monitor, maganda, yun. Yun ang importante. Kaya pag gumaganon tayo, di ba, yung pasok lang dun sa square. Yun lang yung importante. Yung labas dun, hindi na ganun ka-importante. Okay, so the cinematic, so okay, that we were talking, so you're explaining it based on videography. Now, is the term cinematic could be could also be used in photography itself, sa stills? Yes, actually, cinematic na yan, pwede rin sa photography. Basically kasi, yung nga, yung videography, photograph din kasi siya eh. So, isa lang talaga. Yeah, so, yeah, the okay. Look, yung composition, yung depth, 'di ba, hindi mukhang 2D, 'di ba? Minsan okay na 'yung balanse na 'yung kulay mo eh, 'yung highlight whatever mo balanse. 'Yung kulay mo okay, mm-hmm. sige, ang ganda ng contrast. Tapos pero 2D naman, I mean parang flat. So wala siyang parang depth. Flat, yeah. So alam mo 'yun, so maraming factor eh. 'Yung composition naman, alam mo 'yun, 'yung marami talaga. So alam mo 'yung hirap i-explain. Eh. So marami kailangan mong mapansin, no? It's a combination of everything. Oo, para gumanda ang isang nasa loob ng screen. Okay? Hindi mo pwedeng sinasabing cinematic yung shot na yon na nakikita mo sa mata mo, iba yon. So, kailangan yun nasa loob ng screen. It's not just looking at the subject talaga. It's not just about the subject, it's about the whole frame. The whole frame, yes. Okay. Yeah. Ang hirap pala yan. May natututunan na kayo kid Direk, no? Akala nyo, parang good time, no? hindi lang basta wide angle, eh, no? Cinematic look, para... Pag yan, sumaply, susumbong kita kay Direk. Di ba? Itatag ko si Direk. Ito daw ang sabi ni Direk. Ganun. Subukan mo. Tignan ko lang kung hindi kayo black. Di ba? Hindi, pero okay, Direk. So, nandun na tayo sa cinematic. So, bakit siya ginasgas ngayon? Actually, ang daming beses na laging cinematic feel, cinematic look, or the cinematic photo. Bakit ganun nang laging nagiging parang connotation? Saan nang galing, bale, yung okay, term kasi na? Kasi ganun nga eh. The problem is, ang nakita ko, naging problema ngayon kasi sa dami na nagsushoot, alam mo yun, naging parang chismis na siya. Kasi, okay, ang ganda naman sa wedding nga, nakita ko may orange and teal eh. Ako, ayoko na ikakasal ako na hindi ko makikita yung totoong kulay ng puting dress ko eh, nagiging orange. So, kasi automatic ka, no? Eh. Diba? Color cast agad yung magagawin nun, kulay na yun eh. Mm-hmm. Oh, correct, di ba? So, memories mo yun eh. So, dapat tama yung kulay eh. Kasi, after 10 years, baka hindi na uso yung kulay na nilagay niya eh. So, baka mainis ka. Ganun pala kulay ko nun. So anyway, naging chismis kasi siya. So nung naging chismis siya, na ito pala yung kulay ng cinematic. So narinig doon isa, ayan pala yung cinematic. Ah, narinig doon isa. Yun ang naging standard ngayon. So alam mo yun, hindi dahil marami na cinematic yung look na yun. Yun yung tama. Eh dapat pala sisihin yung nagkalat ng chismis na yan, eh, no? Kambihira na yan. Rommel yun eh, di ba? Kasi yung nagkalat ng chismis na yan sa videography, umabot hanggang sa photography. Ngayon, lahat ng photography, naki-chismis na rin, di ba? Diba? Magaling yun na chismis, magaling yun. Oo, magaling yun. Alam ko apelido nung Bagtas, pare, Bagtas. Ayan, oh. Malaman. Ayan, lumabas na, oh. Ayan, higher AJ. ikaw pala ang salarinan lahat. Oh, ano? Chismoso yan eh. Diba? Sandong pala yun. Okay. Nag-gets. Rommel, ikaw, may follow-up question ka? Sana ilang. May nakita ko hindi tama. Sige, sige. May kumakain ng naka-chopstick. Mukhang masarap. Kinakain. Naguto. Oh, nakita ko yun. Delivery. Diba? Well, Rommel, may nagpo-protesta. Paano ba yan? Wala ganun. Sino ba si Jason lang yan. Diba sabi ka natin, the view. Okay. So, ayan, direct. Ayan, may question. Yeah, may question tayo from Sir Japs again. Anong pinagkaiba ng POV at cinematographer? Honestly, sa panahon ngayon, kasi technically, may maliit na slight difference lang ito eh. Kasi si cinematographer, usually, umahawak din siya ng camera eh. Okay? Si DOP, pag sinabi mong DOP, usually, siya lang talaga yung nag-ayos ng ila, whatever, kung anong mood. Pero ngayon kasi, very, very close na sila eh.
Dahil ngayon cinematographer, marunong na rin mag-ilaw. So ngayon kasi nga dahil iba na. Unlike dati, wala yung cinematographer. DOP ka. So, well, Direct, ngayon so basically, kumbaga, yung DOP... Ano, balahibong pusa na lang yung diferensya. yung mga terminology ni ano yung pang balahibong pusa mga mga papunta tayo sa Scorpion Knights yung mga ganyang usapan eh bambira kaya pag dumadaan mapanghi daw Direk, so just for added knowledge lang, so ang DOP and cinematography is basically parang second in command sa set. Yes, oh, in compared some point, yes. To the director. May tinatawag na assistant director. Ito ah, ito reality. Ito reality. Mm. May tinatawag na assistant director, pero hindi talaga siya yung mas powerful sa set kasunod ng director. Hindi talaga. So, okay. Director, yung dun, kasunod nun, cinematographer na, tsaka DOP. Yung assistant director, hindi ko lang bakit tinawag na assistant director, pero... assistant director tawag. Taga-sigaw lang yan ang sakaling, baka sakaling atakihin ni director, may sub agad, di ba? Yun bukang ganun. So anyway, ano to, babasahin ko yung kay EJ, ah. Uso ngayon yan, EJ, that's not photography or videography na yung topic mo, that's hugot. Hugot yung topic mo ngayon. Ibang show yan, di ba? Sir EJ, anong gusto mong palabasin yan? Anong gusto mong palabasin? Hindi, pero okay. So, Direk, yung niya sabihin, so you have yung director, the DOP or the cinematographer, sila talaga actually nagpapatakbo ng buong, the whole thing. Basically, gano'n na nangyayari. Oh, yung tatlong yan. Okay. Oh, yung tatlong yan. Lahat, kumbaga, yung others, susunod na lang sa command eh. Mm-hmm. Ano isa? Okay. Ano daw yun, yeah. Rommel? Sorry, hindi ko na rin. On top nun, meron pa. Ano, yung producer? Di ba dapat, yung, Direk, di ba ano, dapat ang producer? Producer, yan yung nagpapasweldo sa lahat. Pabira ka. Wala yung mga director pag wala yung producer. Wala yung producer, di ba? Hindi, may question ako dyan. Okay. Direk, bilang ikaw, director ka, ikaw ba lagi ka bang parang naiipit sa producer mo? Kasi meron kayong, ano nga tawag doon? What's the term, Park? Artistic differences? Parang gano'n? Tama ba? Tama ba yung term? When it comes wait, wait. Honestly, yeah, I was doing something that okay, you caught me off. Okay. Yeah, okay. Si Direk muna, si Direk. Okay, ideal situation. Okay, ito yung ideal situation. Executive producer, ibibigay, okay, si scriptwriter and director, ito yung situation, ha? Ideal muna tayo, hindi reality, ha? Okay, yeah, okay scriptwriter, director, magpe-present kay executive producer. Okay? Storyboard, etc. Siyempre, agree sa executive producer. Ito yung budget, nag-agree din siya. Okay? Ideal situation, ibibigay niya. Hala. Yun! Hala, yun. Nanigas si Direk. Yun yung... Tawag kayo ng assistant director. Bilis, assistant director, bilis. DOP nga daw, DOP siya kasi cinematographer daw agad. Hindi, director siya. So, halop kayo ng assistant director, bilis. Yan yung timing. Pag... Teka, screenshot. Nagalit siya tayong producer. Nagalit ka tayong producer ni director. Anyway, shout out to... Ay, pare. Rommel, shout out mo na, Papi Chris, magandang gabi sa iyo. Papi Chris, Sarah. Hindi ka na busy. Yun. Tapos guys, there's a PM. I'm not gonna mention his name. Siguro narinig niya about you, the teal and teal and orange thing. Okay. This is for someone, so hindi ko ipapangalanan na lang. Yung ang problem, guys, yung mga client ang nakikisabay na din gusto nila ang cinematic look na output. So basically it's not the photographer, sometimes it's the which is pero, tama nga. So okay. Pero gaya nga nasabi ni Direk Chris kanina, hindi lahat binabagaya itong teal at orange na kulay na yan. So tama. mas mabuting makinig okay, doon. So babalik ko ngayon yung question na yon to someone who's on to events saka Rommel. Okay, let's say may couple, let's say, hindi naman kaputian. Hindi kaputian o hindi ganong sabihin na hindi ano. Pero gusto nila cinematic, tapos gusto nila yung mga teal and orange, sasabaya mo. Pero alam mo nang hindi babagay. Hindi maganda. Anong stand mo doon? Paano mo gagawin?
May control kasi, ka ba? Ang ginagawa namin, sinasabi agad namin yun. Na ma'am kasi itong mga ganitong klase ng videos, una-una, yung style niya is hindi yan angkop sa grupo namin. Yun ang sinasabi namin. We used to produce video na mukhang timeless na totoong kulay. Ganun kasi yung nilalabas ng aming mga kasama. So, yun yung ano, yun sinasabi ni Direk na kahit tumagal, hindi pagsasawaan o hindi na kasi hindi uso ngayon yung kulay na yan. Okay. 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 So, balikan natin si Direk. Direk. Yan. Meron akong suggestion dyan. Dyan sa part na ganyan. Okay. Sa akin kasi, para sa akin, for example, di kasi ako nag-shoot pa ng wedding eh. Never pa. So, well, pero may mga clients din ako, parang same din naman ng wedding client sigurado yun. May gusto silang certain color na hindi pa bagay. Okay, ganito lang yun. Usual, kasi naman, medyo, pagka ganun kasi may mga preference sila, medyo tataas mo ng konting singil mo. Pero in some point, gawin mo yung gagawin mo, then bigyan mo sila ng sample nung kanila, or kung gusto nila na may ganun sila, okay lang, give it away. Na kasi client pa rin siya. Sa akin ha, client pa rin siya. Yeah. Kasi ako medyo half business ako eh. So pag si client happy na, kahit alam kong medyo alanganin pa ng konti, happy ka na eh. So, full payment na. Okay. Ikaw rin, ganun din lang. Pero pakibasa to, ang ganda yung halo. Isang, yeah, sabi. Output na, ito po yung director's cut ko. Ito po yung sa akin. Ayan, itabi nyo na rin po yan. So, parang ganun. Okay. Para safe lang. Para pag nagsawa na siya, at least, meron siyang plan B. Yan. So, sabi naman ni Papi Chris, sabi niya, tama, dapat yung kulay is based sa identity ng studio. So, off ang ipapagaya ang ibang video. Which is ganyan din naman yung stand namin. If ever, kunyari, para... So, ikaw, binagaya mo talaga high-key yung kulay mo ngayong gabi. Na puti t-shirt. Ah, so. Hindi, kasi ito parang medyo kino... Gotcha! Gotcha! Walang yaka talaga. So, ikaw, Rommel, sa anong stand mo doon? So, ganun, halimbawa, yun nga, nabanggit nga ni Direk din na may client na yun ang nire-request, pero hindi naman yun ang identity nyo. I mean, yun ang ginagawa ninyo, gagawin mo pa rin, tapos gagawin mo ba ng, parang yun nga, sabi ni Direk, director's cut, tapos yung client's parang cut, parang ganun. Gagawin mo yun? Kasi sa amin, yung output kasi ng video namin is same day edit. So, one time show yun. So, after nun, pag may request lang si client, ma'am, sige, bibigyan ka namin ng ganitong copy. However, yung i-upload namin is yung kulay na i-plinay natin nung araw ng wedding. Yun. Okay. Mel, pakibasa yung kay Mymy. End of the day, everybody happy. Ayun. Sabi naman ni Mymy, good evening mga paps. Depende naman po sa story ang pag-edit. Which is, totoo naman yun. Totoo naman din. Kasi, may nauuso kasi ngayon yung video na sobrang, ang tawag dito yung... Talaga babalik kayo dahil, ha? Super transition. Ang gala ng mga transition, sobrang, basta... Hindi mo maintindihan. Laki kita mo si Direk, napapahawak na lang sa mga. Okay, ito yun. Okay. Rommel, sige. I'll be parang devil's advocate dito. Eh, mangyari to. So, ano lang siya? Okay. Hindi ba natin pwede ilagay na, kasi ginawa niya, kasi expression niya yan, or style niya, hindi ba natin pwede sabihin na, para sa photography, wala namang tama mali. It's an expression, it's art. Pwede ba ilagay natin sa ganon? O talagang hindi mo talaga masikmura yung ginawa? Hindi naman. Kasi bawi. Bawi. Hindi kasi walang masaga naman ang trip. Wala talagang masaga. Kanya-kanya ang style yan. Eh. Kanya-kanya yan. So kung yun talaga yung style nila, bakit mo naman sila pakikilaman? Eh? So, yun. Eh. Kaya may choice yung mga clients na, okay, sige, pili-pili sila. Mayroon silang free will na, okay, gusto ko ng ganito, punta ako din sa ganitong studio.
Yan, ganun. Okay. Sabi nga ni Chris, kami may mga dinidecline na kami na client na ganyan. So may mga ganun rin, so 'di ba? Okay. So balikan natin yung kanina yung nung nawala na disconnect si ano eh, na disconnect si Direk. Okay, muntik na kami tong Direk, muntik na doon yung alam na namin kung kailan kailangan ang assistant director. Yung time na naputol ka, tatawag na kami ng assistant director. Balikan natin yan. So nabanggit niya naman po Direk, yung producer ni Direk, nagalit. Yung idea set up, sabi niya ba, dapat yung script writer and then yung director, sila yung nag-usap, sila nag-conceptualize, ilalapit sa executive producer, yung buong storyboard, everything, nag-agree na si executive producer. Yun, doon kayo naputol eh. Okay, so that's the ideal setup na sinasabi niyo. Okay. Ideal setup yun. Okay, so ito yung reality. Ito yung reality ah. Okay. Okay na, na-agreehan nyo na yun, no? Tapos mag-shoot na kayo. Yung ideal, wala dapat doon nakatayo lang o nag-observe lang si TV. Tapos lahat gumagalaw as it is. Pero, yung reality, ay, sir, actually, parang isa na rin siya sa dito. Nasabi niya, hindi ganun. Dapat ito nandito. So, alam mo yun. So kailangan din in some point na gusto niya kasing ibigay din yung kanyang creative. Ewan ko, doon sa, naiintindihan ko naman yun kasi ang sarap din naman yung, alam mo, ako mag-bide, sali ako dyan. Well, Oy, dako. Ayun, nagalit na naman yung producer. Nagalit talaga. Ayun. Ayaw, patama. Assistant director. Tawag kayo, assistant director. Please, assistant. Yan ang sinasabi ko eh. Alam mo sa ginagawa natin, baka wala na magpag-yes kasi naalas ka natin pag napuputol kaysa nag-worry tayo, naalas ka pa natin. Pag, tama nakakita na live show na inaloko natin guest natin pag napuputol. Dito lang ho, sa Boring Mondays. Sa Boring Mondays we're in, we do random post-processing. Ayan na siya. Ayan, di na putol. Hi Direk, welcome back. Direk, mukhang may humahabol na producer dyan sa bahay dyan. Sino ba yan? Yan, go. Okay, go. Balik. Nawawala momentum niya eh. Okay, pabira. Anyway, Saan na ba ako napunta? Nandiyan na sa, sa part na sabi niyo nga na, ayan, na parang minsan masarap lang doon sa pakiramdam ng EP na syempre siya daw yung magbabayad so meron siyang konting creative whatever. Oo nga. Sige. Yes. Oo. So, alam mo yun, pag nakita mo napaka-off ng suggestion niya, ipakita mo lang saglit. Alam mo yun, you need to prove him or her na parang, sige, subukan po natin, napakita natin. Then makikita niya, alanganin. Yun yung ginagawa ko kasi pinapakita ko, sige, gawin natin yan. Sige, pakita mo. O, kunin natin, tingnan niyo po ito. O, alisin natin, tingnan niyo kung ito. Oo nga, ano? O, yun. Yun, in some point, kumbaga pagbigyan mo lang. Yun yung reality. Okay. Pagbigyan mo lang, okay na yun. Alam mo yun, tatahimik na siya. Mm-hmm. Kasi nung una, kasi parang feeling niya, paglapag, syempre, dahil ako yung may pera, ako yung pinaka, powerful in some point. So, give him that. Mm-hmm. Pero, makikita naman niya na at least, di ba? Okay. So, we're working pero on Direk, that. Pero Direk, ibig sabihin, ano nga talaga, so yun nga, dahil nga yun ang sinabi mong reality. So, this would be, I would think, ito yung nagiging main reason kung bakit may nagda-drop out ng mga director doon sa isang film na halimbawa ina-announce kasi di ba na to be directed by ganyan ganyan. Wag mo gamitin term na nagda-drop out na direct kasi nagda-drop yung connection niya ngayon. Yo, baka akala siya yun. Wag ganoon. Iba rephrase that. Oh, sige. Yun yung naman yung producer niya, pull out na lang. Sige, pull out. So yun ang magiging one of the main reasons kung bakit nagpo-pull out ang isang director kapag nagkakaroon na ng yun nga in creative differences between the executive producer na sabi niyo, dapat naman talaga hindi sana nakikialam. Oh. Oh. Yes. Actually, yung sinabi ko kanina, yun yung first step. Okay? Na sige, pagbigyan natin sa una, etc. Kasi magiging cause of delay eh, di ba? So mabibwisit lahat eh. Pero in some point, sa una, pagbigyan natin. Pero pag hindi nakuha sa una, at saka sa pangalawa, pinagbigyan mo na hanggang dulo, nanginialam pa, yun na yung next step, yung sinasabi mo. Pull out. Kasi hindi mo matatapos yung movie niya or whatever. Mm-hmm. Okay. Hindi matatapos. Oh, okay. Kaya pala, Nakita ko yung comment ni Ryan D. Ryan Socorro D. Ano daw sabi niya? Balik ka. Ito. Ayan. Ipapacheck ko sana yung latest post ko pero wag na lang. Ako mag-check niyan. Asa na yan? Nasa na? Napaka-bawi ako sa'yo.
I-post mo, nahanapin kita. Sige, patrick natin yan. Asan na yan? Saan, saan? Di ba? So yun pala, di ba, imagine mo, ganun ka complex kapag when it comes to video. Kasi, okay, pag nakakasama kasi ako kala Park sa photography, ang masusunod lang naman talaga, photographer eh. Pag sinabi na photographer. Para sinabi mo, ako lagi nasusunod, pinaganda mo pa. Sinabi mo, i-question mo dito. Hindi kasi, Romel, okay. Dito, pare, ito. Hindi mo napansin, ang nagiging setup rin natin is like yung sa set rin nila direct. Yung nga lang, still tayo. Pero I'm the director, meron tayong tiga-setup ng ilaw. May tiga-kuha tayo ng camera, pero hindi niya alam ano camera. yung head of technical team, no? Hindi alam yung camera. Oh, no? Head of technical team. Imagine mo, hindi na, wag na natin ko ito. Bigyan lang, tira natin ng konting kahiya yung tao na yun kung sino man yun. Aminado naman ako doon na. Okay lang yun. Direk, ayaw pa rin ng kwento kasi ito yan. Meron kaming, may isa kaming workshop. So, ako kasama, syempre, dahil alala, ang dakilang alalay. Tapos, so, sabi ni, actually, nasa break pa naman. Pero, habang nasa break, syempre, nagtetest shoot na, di ba? So ito si si magaling na director, tawag niya director daw. Si magaling director sumisigaw sa kabilang hindi ako sumisigaw. Sabi ko lang, Maki, akin na yung camera ko, yung D4 kailangan ako na. Kasi direct nandoon yung D4, nandoon yata yung Z7, Z6 saka Z50. Yung nga pala, inutusan ko, hindi niya alam kung ano yung, alam niya camera, pero hindi niya alam ano yung mga mod, ano yung mga pinagsasabi ko, ano yung mga model. So, my bad. So, tapos, kasalanan ko. Aki, yung D4, edi sinagot ko rin, D4 ka rin, malay ko ba, kung sinabi niyang akin na yung camera ko, as in yung ginagamit niyang camera, yun, alam ko, kasi yung strap nun, iba kulay, diba? Pero sinasabi niya sa pinupulutan ako ni Chris Ryan Zara. Loko-loko, hindi yan na mabait na. Wag ka na manood. Patulog ka na, pabira. Mababa. Hello guys, again, this is Boring Mondays. Session 16, tonight's topic is videography. And of course, usapang pogi. Pag sabi kong usapang pogi, yan yung mga controversy. Mamaya pa tayo pupunta. Mga tipong pag-antok ko yung mga tao para hindi kami mapaaway. So marami kami ungkatin. Yun. So, Phey, any question? Sige, at tinutuloy ko na yung processing ko na dito. Naglo-loading sa utak ko lahat ng sinasabi niyo direk eh. Tumapas, pinapasok ko sa utak ko eh. Pero you guys, di ba? May napupulot tayo, di ba? Meron talaga eh. Pero gusto ko malaman yung, meron bang yung medyo maangas talaga yung mas nusunod yung DOP, yung cinematographer, director of photography kaysa doon sa mismong director talaga or producer. Meron bang ganun? Okay. Siguro bihirang mangyari yan kasi usually si director, siya yung kumukuha ng team niya. Ang one, diba? Diba? So kilala niya at nagkakaamuyan sila eh. Oo, unless na-i-attach ka lang sa isang group, yun may conflict dun eh. Kasi syempre magpapakiramdaman pa kayo eh. Pwede ko bang utusan to? Pwede ko bang pasunurin to? Parang ganun eh. So, okay. Hindi, bihirang mangyari yun eh. Kasi ikaw talaga may dala ng team mo. Well, isisingit ko lang to yung kay Chris Ryan Zara kanina, yung sinabi niya sa corporate clients, yung masusunod. Actually, sa mga branding, sa mga corporate talaga, medyo talagang sila yung sinusunod natin. Kasi sila yung nakakaalam eh. Yung, lalo na yung depth ng color ng logo nila, saan ilalagay banda yung logo nila. Yung mga ganun. So, sila talaga yung kasi they know more about their brand, more than us. Kaya yung mood, minsan, talagang pag-corporate, lalo na yung malalaking mga talagang steady na, iconic na yung brand, meron na talagang template eh, na dapat yun talaga eh. Yun, may mga exception talaga. Tama si Chris. Okay. Tulog na daw siya. Okay. Salbahe ka, tapos mo. Diba, kasi pag sa corporate, talaga stricto kasi yung branding nila, saka yung mga logo usage na yan, yung mga placement, yung mga ganyan. Oh, lagi ako nasasabon ng Nikon dyan eh. Si di ba si pangalan yun? Si Bagtas. Ibahin natin pangalan, J.E. Bagtas. J.E. Bagtas, no?
Okay, Direk, since nabanggit mo na may mga templates nga, correct me if I'm wrong, so bawat director din ba ganun? Ibig sabihin may template siyang ginagamit sa bawat movie niya. Tapos may intellectual property involved na ba pag ganyan? Actually, doon sa mga template na sinasabi ko, it's more on the brand. Pero yung director, meron siyang tinatawag na parang ano niya eh, ano ba tawag doon? Karang character niya talaga. For example, si Hitchcock. Yeah. Di ba? Mm-hmm. Hitchcock, yeah. Medyo dark ang mga movies niya. Tapos pag nakita mo, lagi siyang nandun eh. Sa cameo, di ba? Lagi siyang lumalabas doon. Hindi mo alam kung saan siya doon. Basta isa siya sa character most of the time. So yun yung identity niya sa director. Parang nga sinabi niyo kanina, yung director ng Transformers, lagi may pasabog. Di ba? Nung pinag-direct siya ng Victoria's Secret, sexy na yun. May pasabog pa rin. Diyan mo. Bumilipad na yun talaga eh. So, basta may, kailangan may, pas, may trademark. Pero hindi mo pwede sasabog, yung trademark yun. Okay. Bugum! Pero yung trademark na yun, kumbaga parang, oo. Diba? Yun. Pero, okay. So, walang, you cannot say na halimbawa, in, halimbawa meron kang dinirect na isang film and then merong certain mood or feel or yun nga, yung parang parang branding mo as a director. Hindi siya pwedeng i-consider as intellectual property of the director of or of the film kasi pwedeng, ibig sabihin, pwede kong, halimbawa ako, na-inspire ako, gagamitin ko rin the same theme, the same ano, walang ganon pagdating sa videography. Wala, walang ganon. Kasi yung kulay naman, walang may-ari nun eh. Yung intensity ng ilaw, walang may-ari nun eh. So, yung kung ano man combination ng kulay, wala, hindi mo pwedeng ariin yun. Kung lagi mong ginagamit, sa'yo nakilala yun, hindi man pwedeng maging sa'yo yun eh. Diba? So, pangalan mo lang yung sa'yo. Tsaka yung story lang yung sa'yo. So, bukod po, lahat pwede gayahin. O, yun. So. Okay. So, iba pala, iba pa rin ang ano nun. So, gali ka. Ah, Rommel. Okay. So, kasi ang kine-question na natin ngayon is the technical side of, di ba, yung ano, how we build. Now, ang question ko dito, which is, ito matagal na. Kasi actually, matagal ko na gustong pasukin ng videography. But, once, isa sa mga parang, wait, alisin ko yung muna itong ano to, ha? Para makita niyo ko. Oh, isa sa mga siguro laging nagiging crush ko for myself na hindi ko, kasi you know guys na I love doing self, yung self research sa mga ganito. Direk, how do you do the storyboard from scratch? Or meron talagang ibang gumagawa para sa'yo and you're the one who's just gonna do the directing lang for the storyboard? Okay. Para sa akin, first, syempre, most of the time kasi sa scriptwriter, nakikipag-collaborate ako. Kasi meron idea si scriptwriter na pwede mo pang mapaganda pag nag-collaborate kayo eh. So medyo nakikalawang ng konti sa script writing. Then pag na which okay, is pwede, na kayo, which is okay na you have the power to do that, tama? In some point technically no, pero yes naman din dahil nga open naman tayo, nagko-collaborate naman tayo. So totoo lang script writer. Pero minsan kasi mapapansin mo most of the time ha, ngayon ha, yung director script siya rin yung nagsulat ng movie na yun. Oh, so okay, okay. Well, anyway, so isa collaborate. But anyway, ito yung tanong eh. So, asan ba tayo ulit? Nawala ako. Hindi, ano ulit siya? No. Yung, regarding, how do you start a storyboard? Are you the one or meron may gumagawa para sa iyo nun, ganun? Okay. Ito yung para sa, although hindi naman ako gumagawa ng talaga malalaking film, ano? So, kung, for example, dito sa mga hindi talaga natin, for example, no? Ako mismo yung nagdo-drawing. Ang storyboard kasi, pwede siyang stick lang eh. Kunyari, ulo, mata, tapos ipe-frame mo lang para makita nila yung composition. Makikita nung shooter mo, ito yung composition niyan. Ito, gusto ko yung puno nandoon banda. Okay. Koy, inano na naman siya ng kanyang producer. Tuwing na lang may kinokontra si Direk Chris sa ano. Oo. Tuwing na lang may kinukwenta si Direk sa mga katrabaho niya. Ayan. Go ahead. Direk, pag, lalo ahead. Na pag ano ang ganda na, okay. Pag maganda yung kwentuhan doon sa na ano eh, di ba? Oo. No? Sige, talay. So anyway, ito, okay na ba? Clear na? Okay, balik tayo. Okay, kasi ang storyboarding, hindi naman kailangan magaling yung mga drawing eh. Alam mo yun? Pwedeng stick lang siya eh. Alam mo yun, yung ulo, mata, position,
yung direction, yung blocking, yun lang naman siya, yun lang ang kailangan talaga. Pero okay, another option para mas ma, kumbaga kung medyo beginner ka pa, hindi mo pa naisip totally from scratch yung mga gusto mong makita, kung nag-start ka pa, ito, suggestion. Pumunta ka sa Google, for example, two people talking, i-search mo, may images doon, yun, magagaya mo yung composition. So, okay, yun yung, ito, tip yun, ito, matinding tip yun. Mm-mm. Para sa storyboarding. So, okay, now, okay, still on the storyboard thing. Okay, one thing na nalagang dyan, okay, so you have your, the whole flow ng story, not just a storyboard, definitely, that what's gonna happen, what's the next scene. Now, I noticed that during shooting, ang gawin, and the way nila sinushoot is not the from start to end ng story. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Diba? That's the thing that's I'm really is it because you want to para save up na kunyari kasi nasa isang location na i-shoot na natin lahat yung dapat dito even though hindi to yung kasunod na feat na scene. Get mo? Doon ako naguguluhan. Ganun ba talaga or pwede or you could do a start to end thing or talagang kailangan mong simulan talaga ng hiwalay-hiwalay. Doon mo na ma-separate yung mga nagsisimula pa lang sa matagal na nilang ginagawa. Okay, if nagsisimula ka pa lang, makikita mo sila step by step talaga eh. Kung ano yung script, okay, step by step, kahit mahirap, nasa kabila yung shot, tatakboy mo yung babalikan mo ulit dito. So yung mga matagal nang gumagawa, meron ng marker yun. Merong tinatawag kasi nga na shot list. Okay, yung shot list mo, that's a new term. Okay. Scene. Oo. Okay. So yung shotlist mo, nandun. Okay, eto location, eto yung mga shotlist ko, eto yung gagawin ko lahat dito sa location na to. Pero hindi sunod-sunod yun. Okay? So it's so more of convene kasi paano, kasi nandun na, para makatipid kayo sa oras. Exactly. Saka, tama ba? Okay. Lahat, maraming matitipid. Sobra. Okay. So it mas means not all the time yun, kasama mo lahat ng talent mo. Kung sino lang yung talent nyo during that day, for that scene yun lang. Yun, siguro. Kasi nakikita ko alam mo nagugulat yung mga yung behind the scene nga parang okay hindi pa sila tapos nag-shoot pero nag-end na yung tapos na okay last shoot for this shoot for Rommel Marcelo let's give pero hindi pa rin tapos yung movie yung pala kasi parang halfway through yung pa lang yun lang kasi yung role niya yun so ganun pala yun. Tsaka yun diba parang pag nag-behind the scenes, who decides that, the director or the actually, it's a group decision kasi number one talaga ang pinakamatindi kasi most of the time, si artist, pinabayaran yan per taping. Okay? So, for example, iti-tape kita today or kung ano man yung deal ni executive producer kay artist, pwedeng per taping, pwedeng per day or whatever, kung extra ka lang, talagang imamaximize yun. Kumbaga, yung mga role mo, gawin mo na. Ito na. Kasi pag nilipat ko pa doon, pagbalik nun, another bayad na naman sa kanya yun. Additional bayad na naman. Okay. Siyempre. Kasi no, pag ako rin, pag nanonood ng behind the scenes, parang day one of shooting. Day one ha, pero ang sinuot yung ending. End na, di ba? Oo, yung mga ganun ba? Oo. Pero di ba, imagine mo, yung itsura nung yung end na yan kung sa tagal yung sinushoot yung iba itsura ng artista niyan syempre iba buhok yung kaya siguro ganyan yung nangyari kay Superman eh yung mga naipit yung tanda mo yung nagmukha siyang parang si Shrek yung itsura niya. Natatandaan yung na yun yung nag-trending na yun. Grabe yan ah. Iba pala. So ganun pala yun. Hindi talaga, I mean, so pag established ka na, kaya mong gawin yung buong film. Pag tipong Direk Librojo ka na. Ano mga ganun? Librojo na. Oo, ganun. Alam mo. Mas kritikada. Kasi sinasabi siya niya, yun talagang matinding imagination talaga eh. Alam mo yun, inalagay mo kasi sa mood yung artista mo eh. Na huwag nilang makakalimutan na ito yung kasunod mo. Gagaaway kayo rito eh. So kailangan ito yun. Kasi sila mismo nawawala sila. So ilalagay mo sila sa mood. Okay? Ito. Ha, ito magkabati na kayo rito. So ito yung scene na magkabati na kayo ha. So okay, ito ganito kailangan ng mood niyan. Oh, okay. Hindi yung kasi dahil fresh lagi, 'di ba? Nakakalimutan nila. Eh galit pala ako rito, dito na to eh. Oh, so something like that. So ikaw maglalagay sa mood nun. At saka yung storyboarding niya, once na binabasa mo kasi yung script, naglalaro na sa isip mo yung itsura na gusto mong makita sa camera eh. Yun talaga yun, tapos yun yung susulat mo habang binabasa mo yung script, yung nagdo-drawing ka.
Alam mo yun, tapos mm-hmm. yun din, uulitin mo siyang tignan ulit, may maalala kang lalagyan ng elemento, di ba? Mm-hmm. So, saan mo ilalagay yung camera mo, paano kukunan mm-hmm. yun, anong camera, anong lens ang gagamitin, kasi gusto ko, yung lens kasi, eto pa isa, yung lens, nagbibigay din ng storya yun, ha? Depende sa ilang milimetro ng lens ang gagamitin mo, may story, may mood yun. So, hindi siya basta okay. lens. Ganon. Hindi lang basta-basta lens, no? Direk, question pala. May pagkakataon ba direct na yung approved script pagdating sa shoot nare-revise pa? Ah, marami. Maraming ganun. Oo. Marami yung approved na nare-revise. Kasi, number one kasi yung condition ng lugar. Minsan naiiba eh. Or may nangyayari hindi may okay. expect. Pero minsan mas maganda pa eh. O, di ba? Minsan may aksidente na mas maganda pa eh. Kunan mo yun, huwag mong bitawan yun. So, isisingit mo siya. Or, merong time na yung wardrobe pala, hindi pala ganun, hindi sexy siya doon, ang luwag eh. So, gagawa mo ng, mag-iiba talaga, as in nag-iiba. Tapos, minsan yung artista, namumula yung mata, so, mag-iisip ka ng paraan na hindi masyadong makita or na-aksidente yung artista, may sugat siya, so lalagyan mo siya ng headband all throughout. Gagawa mo ng paano papasok yun eh. So, talagang okay. along the way, nababago siya. So, naiiba talaga. Hindi siya nakapako lang, kailangan ganito. Aantayin kung gumaling yung sugat niya or aantayin kung hindi umulan. Oh, something like that. Okay. So, dahil doon, saan ba, nabanggit nyo na nga, Direk, na along the way nga kasi nga may mga unexpected na mga circumstances na nangyayari between your talents, everything, sa people on the set. So, nagkakaroon ng, pwede na sabihin, improvisation, no? Okay. So, I would also think na yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit napo-pull out din yung artista sa scene dahil hindi talaga siya pwede. I mean, hindi niya kayang i-function yung hinihingi ng script or hinihingi ng scene. Kaya tatanggalin siya doon, so papalitan yun ng iba or inaano na lang, sini-CGI kung halimbawa talagang kaya pang i-isalba. Grabe ka naman, Maki. Oh, actually, sa akin ha? Yung kasi, sa akin, hindi pa ako mabot sa level ng CGI mo. Okay, pero gumagamit na ng ano, like body doubles. Kaya may body double. Hindi. Kunyari, talagang hindi siya incapable talaga. Kunyari, may nangyari talagang medyo iba na hindi dapat. So, gagawin mo siya ng paraan eh. Well, sinasabi mo siguro sa Fast and the Furious, yung biglang namatay sa gitna ng shoot. Pero, kasi, Paul Walker. Yun, eh. Okay. Oh, hindi pa didiretso ni Maki. Doon lang pala pinagalingan eh. Bago kasi sabi mo about sa artist. Oo. Sa atin kasi, bago tanggapin ni artist yun, binasa niya yung script, alam niya kaya niya, hindi siya pwedeng humindi sa gitna eh. O, diba? Ito yung gagawin mo eh. Mm-hmm. Ipapakita mo yung isang dede eh. Mulat yun eh. Diba? Tapos hindi mo on the set, ayaw mo. So, hindi pwede yun. Pati yung dede. That's a dede. Dede agad? Hindi ba pwede? Leg muna, braso. Hindi ba pwede? Oo, balikat muna. Direk, balikat muna. Dede talaga. Masyadong. Yung mga leg-leg. Yung mga mukha-mukha, leg-leg, braso-braso. Sobrang normal na yun. Alam mo yun, sa Facebook nga, parang akala ko, teka, Facebook ko ba ito? Alam mo, matanong nga natin, ano ba mga movie dinidirect mo? Kakaalam ko, wholesome yung mga dinidirect. Bakit parang nasa ano tayo? Parang nasa PH hub, tsaka ano? Di ba pala? Uy, si Phey, pagsalita niya, inaantok na naman niya. Yung ginagawa ko talaga, 99%. Oh. 99% wholesome tayo kasi siyempre pang TV yun, pang alam mo yun, so may pang online. So ginagamit siya sa mga platforms eh. So yung mga banet kong medyo alam mo yun, medyo na ganun, ng artist yun eh. Alam mo yun, once na makita nilang medyo alam mo yun, pag sinabi mong dede, whatever, or term na ganyan, nagiging komportable kayo kasi yun yung number one eh. Diba? Kasi naiilam siya sa iyo eh. Sa unang magkita kayo, naiilam siya. Pero pagka nakakausap mo na siya sa language niya. Mali yung topic natin eh. Na hindi naman sobrang basto. Diba? I mean, nag-uusap kayo ng natural lang, okay. Nagiging komportable. Kasi yun yung number one talaga. Kailangan maging komportable sila sa iyo. Kasi sa bawat utos mo, kailangan alam mo yun, willing silang sumunod. Kasi pag nawala yung ano nila sa'yo na parang,
ano to, hindi kami connected eh. Alam mo yun, half-hearted silang aarte. Alam mo yun, parang Rommel, Rommel, Maki, kaya, in 10 minutes. Kaya parang close na tayo. Ganyan. Direk, may bisita tayong papasok ha, in 10 minutes ha. Yun na! So, ano lang yun, sasaglit lang. So, so in 10 minutes, ito surprise cookie para kay paring Phey. So, ano to, anniversary gift. Anniversary gift. Okay, sige. So, Direk, yun nga, ano, so nabanggit mo na nga yung 99% wholesome and then 1% hindi. Sabay na natin ito. Kasi sa when it comes to photography naman, di ba, halimbawa, parang si Park na-associate siya with portraits. Parang ganyan. So parang nakikilala. Typecast. Ba siya sabi na typecast? Yeah, yeah. Para so, video, ano tayo eh, sini tayo, typecast ang mga terminology natin ngayon. Okay. Yeah. Sa katulad niyo po na director, nagkakaroon din ba ng typecasting? Tapos, does it affect yung future films or parang movies na dapat sana gusto mo sanang i-try? Kaya lang yun na, dahil natatypecast ka, hindi mo ma-execute. Parang alam ko na kung ano yung kay director. Hindi, sa akin kasi meron lang talaga akong mga na genre or kung may mga gusto lang akong gawin, honestly. Mm-hmm. Hindi ko lahat tinatanggap talaga. Hindi ko gusto yung mga, I mean, may mga offer akong gumawa ng ganoon or yung mga tas ni mga napuputol siya, hindi niya talaga tanggap. Hindi talaga tanggap. Antayin natin bumalik. Talaga pero siya kontra, no? Talaga doon siya lagi pinuputol. Napuputol lagi siya. Ayan, no, man. Okay, tawag kayo ng assistant director ulit. Assistant director. Nandun siya sa part na gano'n. Bigla siya puputulin. Kulit talaga. Basta ang sinasabi ko lang, may pinipini lang ako talaga na naputol ulit. Okay na, di ba? We got your back. Kasi tuloy napuputol. Mga project. Ayaw talaga sa akin. Talaga patapos. Guys. Pag may kontra no. Sinasabi si Direk, pinuputol siya. Grabe. Sabi nga naman, minsan na nga lang mag-discuss yan si Direk na maganda yung topic niya. Bihira. Okay. Go ahead, Direk. Sige. Oh, ayun na naman, oh. Talaga sa globe, iba talaga. Okay na yan, mas gusto ko PLDT kayo. Love you, PLDT. Alam mo naman, bati tayo. This show is brought to you by PLDT Fiber. Next question. Ayaw patapos. Globe to ginagamit ko yung pangit. Hindi, pero ano, Direk, one time, Rommel would call you. Paayos natin yung ano mo, ha? Paayos natin. Oh, sige, Direk. Kasi kaya ano yan. Yun na, so. Siguro, anyway, Direk, next week, pag-Direk kanina, ano, diba, sabi niya nga na, ano, may mga trabaho siya na tinatanggap, may mga trabahong hindi niya tatanggapin. May free choice na kung yes or no. Hindi lang pala yan yung parang ino-offer na sa'yo na ikaw yung gusto, kahit ayaw mo, hindi talaga. Ayan. Okay. So, ano muna tayo? Shoutout muna tayo at marami-rami. So, si Kane Pedroso, Kane. Mga kapatid natin sa Back to Basic. Back to Basic. Yes. Good evening, brother. And of course, our idol Marc Floro. Good evening, gentlemen. Good evening, Sir Floro. We'll see you next week. Yeah. Yeah. Oh, siya nga pala, closing ng January. And Ryan Socorro, gusto ko lang usapang ano. Eh, mamaya tayo pupunta dyan. Maaga pa ho. Maaga pa. Rated PG pa. So I'm done with the first photo. So guys, walang nagsasubmit ngayon. So okay lang sa akin. Kasi
Hindi. Ayan. Again, so for those who wish to submit their photos for Boring Mondays, you can either send them to my DM, Marc Angelo Alejandro, to Rommel Marcelo. You can also send them to Direk Chris Librojo, forward niya sa amin. Also to Phey Palma, yes, our guest co-host for tonight in Hong Kong. So your photos can either be in the following formats. Format. JPEG, PNG, TIFF, yeah, or RAW files. Yun, na-perfect ko na. Yes, yes. Oo, kasi ang tinawag sa JPEG, JPG. Akala ko artista last time. Eh. Akala ko action star yung tinatawag niya. Sasabihin action, JPG, saka PN. Natututo na. Natututo na siya. Ah, syempre. Diba? Fast learner tayo. Basta yung TIFF, yan yung pangalan na TIFF. Tiffany file. Yan, TIFF. Right. Sir Phey, baka ay, Sir Phey, na may coffee table album, baka may question ka kaya, no? Kaya, yeah. Meron. Direct, yeah. Meron. Oh, sis Carla. In your face, oh. Sis Carla. Tama na to, tama na. Okay guys, matutulog na ako. Salamat. Sige, tulog. Tulog ka na. Sige, hindi mo abot. Tulog ka na. Para hindi mo abot. Sinabay mo sa pang hotpot. Hindi ba? Mapait. Hindi ba sarap, no? Maantas. Okay, anyway, kamustahin muna natin si Direk. Direk, you're still okay? You're enjoying? Or nababatob ka pre sa kay Globe? Gagalit siya kay Globe. Yeah, okay pa ba? Narinig niyo pa ako? Malinaw pa ba? Yep. Malinaw pa rin. Pero ano, kitang-kita namin yung frustration mo at saka galit mo. Oo nga. It's okay. Ano lang. Babawi guys, tayo. Gusto ko magtanong tungkol sa mga lente. May mga cine lens. Di ba may cine lens eh? Oo nga. Yung cine lens. Hindi ako videographer, pero na-curious lagi ako yung doon sa mga cine lens na lumalabas. Cine lens? Oo nga, no? Sige. Okay. Kasi saksa ka ng mahal eh. Mismo. Okay, sige, go. Go, Direk. Okay. Ano pong... Sinatanong mo about cine lens, okay? Actually, naputol ka doon sa tanong, pero tungkol sa cine lens siguro to, pero yes, bakit yes, siya mahal? Okay, number one, si cine lens kasi, meron siyang certain diameter na pare-pareho sila. Yung taba, pare-pareho sila ng taba. Usually, matataba pag cine lens eh. Pero kasi pag cine lens... yung cine lens kasi meron siyang parang gear. Hindi, ito na, seryoso to. Yung cine lens, para siyang meron gear na pag kinabit mo sa rig, may mga rig kasi, meron mga follow focus eh. So usually cine lens, manual lens yan. Okay. Manual lens yan. So may mga gear siya na pag sakto yan, pag kinabit sa gear, kakapit doon sa follow focus. Yung follow focus na yan, kasi nga manual siya. Ha? Mm-hmm. Sorry? Hindi, sige pa. Sige. Oh. Sige pa. So, dahil manual siya, so manually focus mo siya. Okay? So meron kang, kasi ito yung noong panahon na, nung mga dati yung mga cinematographers, ang meron silang naghahawak ng camera, meron silang tinatawag na focus puller. Yung focus puller, ang trabaho niya, mag-focus lang. May monitor siya, mag-focus siya para dun sa cameraman. Okay? Hala? Kasi hindi magawa ng sabay dahil lalaki ng camera. Siya yung literal na autofocus. Kasama ako dati sa production na ganyan, nakita ko may ganyan eh. Okay. Dalawang tao sa isang camera. Oo, yan. Okay. Tama. So, ang trabaho ng isa, nagpo-focus lang. Yun lang trabaho niya. And cine lens yun. Kasi yung mga cine lens, may standard siya eh. Standard na diameter. So, malalaki glass nun eh. Tsaka, prime yun. Usually, pag cine lens, prime yun. Hindi ako nakarinig pa ng zoom lens na cine lens. Kaya pala mahal. Kaya ang mahal. Okay, Direk, since we're talking about the lens, okay, I noticed that may times na mga may sinushoot sa shoot na mga video or mga movies na alam mo ultra-wide yung ginagamit nila. Pero bakit walang distortion? Yan. Paano nila nagagawa na walang distortion? Sa movie na Inception, ang dami niyan. Diba? Mm. No? Oo. Well, pero in general yan. Parang tumapasok eh, no? Hindi. Una kasi magagaling din siyempre yung nag-edit nila. Number one. Na so sa editing yun. Sa editing na kukuha na yun. Yung usual background. In some point, yes. Pero minsan kasi ganito, no? Yung shot talaga, hindi siya kinunan sa wide.
yung tao lang. Pero yung background, CGI na napaka-wide. Kaya parang pagkikita mo siya in one shot, parang kung ang wide ng lens. Pero so CGI, there's no such thing as a wide lens na walang distortion. Okay. Mm-hmm. Okay. So, in some talagang, point, yes. O, minimal. Okay. Minimal. O, okay. Sayang, bili pa naman sana tayo dun sa ano na yun, ano? Sa, oh, sa idea yeah, kasi na yun. Kasi ano, napapansin ko, anong lente gamit nila that they could do a really wide, wide shot, ultra wide shot, and they don't have any distortion. Kaya dun ako, ano, napapaisip, di ba? Okay. So, at least, walang background, walang pincushion. Oh, usually, may question. Hindi talaga totoo yung background. No? Okay. And meron tinatang real, may question. Okay, iba rin yung anamorphic ka, iba rin kasi yun. Ah, anamorphic, yeah. Next question na tayo. Yeah. Dami rin pala talaga kailangan pansinin, eh, no? Oo. Ay po, Direk, may question. Tama lang na nagtutong. Ikaw na mag-address ng question kay Direk. Question ni Sini Japs. Ano po ang difference? Ano po ang difference ng F-stop at T-stop? Okay. Sasagutin ko na ba? Okay na yan, no? Yeah, so anyway, yeah. Yung f-stop, hindi naman namin masasagot yun. Yung f-stop, ginagamit siya doon sa mga photography lens. F-stop ang tawag doon eh. Okay. Yung t-stop, yun yung ginagamit sa mga cine lens. Okay, pag yung photography, f1.8, Oh, ayun na naman tayo. Ayaw talaga siya pag-discussin ng ano. Oo, pambira kayong globe. Nabibitin ako sa info. F-stop, photography lens. Ang diferensya niyan, yung kunyari F1.8 sa T1.8 mas malaki yung T1.8. Mas malaki yun, mas maraming light na kinukuha yon kaysa sa F1.8. Oh, okay. Okay. Yun pala, yun din po. So, kung ba T1.8 ng T-stop, so baka 0.95. Diyan, diyan. Hoy, ikaw siya pinsa direct. Nakala na, puputol kayo. Direk, nandito ka pa. Mahal ka namin. Huwag ka mag-alala. Napo-frustration. Nararamdaman ko talaga yung professional leader. Ay, ang ganda ng usapan eh. Oo eh, di ba? Pagka na nga, pag nag-i-discuss kasi direct ng medyo technical, pinuputol eh. Baka naman, Globe. Baka naman. Globe. Tawagin nga natin si ano. Sino nga yung ano natin sa Globe? Si... Ay, wag. Wag. Nang maano naman. Grabe oh. Pero ngayon ko lang na-realize yun. Ang dami pala talagang ano, no? Ang laki ng differences. Second photo submitted. Rommel, kanino to? Kay Ryan Socorro D. Okay, ooh. Ryan Socorro D. So I'm doing your photo for your second photo for tonight. Okay, shout out muna kayo. Mymy, sa susunod, si Maki naman i-workshop alone. Yun, di ba? Ako, mag-aaway po kami ni Park noon. pag solo. Yun, edit distortion. Lester Uy. Hello, good evening. Yan, gandang gabi, Direk Chris. Yan. Derek. Okay. Narinig niyo na ba ako? Narinig niyo na ako? Yes, Direk. Okay. Loud and clear. Balik tayo sa F-stop tsaka T-stop. Bilisan natin bago. Okay, para sa day lang. May bisita tayo. Sa day lang. Boss, saglit. Sa day lang ha. Boss, saglit ha. Ano yung muna to? Kasi ano to? Talaga ano. So, intro lang muna. Yan na! Pay, para sa iyo to. Guys, let's welcome. matagal ko lang ini-invite to. So, pero guys, wala, hindi ko interview ito about photography war. Alam mo ba, kinibitay? Kasi nakita ko yung mga merchandise niya and I really love his merchandise and we want to promote it. Yung makita niya. So, tagal ko lang iniintay ng merch niyo dito, yung mga new era cap niyo, tagal na. tapos yung gitara ni Jomal, iniintay ko pa rin dito.
Phey, nandito lang naman sa tabi-tabi yung pwede mong kausapin. Saan-saan ka kasi nagpupunta? So again, guys, we have tonight our special guest, Mr. Jay Contreras. Jay Contreras of Kamikazee. Of Kamikazee. Yeah. 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 Yes. Napagbigyan red after ng tagal ko. Anyway, huwag ka matakot. Walang makakawal dito. Akala ko kahit sa Zoom, nakakawal eh. Hindi, 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 hindi. Okay, anyway, Jay. Hindi. Bati ka muna, bati ka muna. Idol, bati muna before we continue ano, at maraming salamat rin sa pag ano. Natapos ko lang magbati. Hey, hi sa inyo lahat. Hoy, hindi yun lang yung sabihin bati. Wala pa tayong sinema para doon. Nanuto ako kanina. Okay. At ah, okay. Okay. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Year. Happy New Year from Jay. Okay, Maki, take over. Go, go. Okay. Yeah. Yung mga nanonood ko na friends, ha? Tignan nyo, sino kasama namin. Oh, tingnan mo, sabi ko sa'yo, matutuwa rin sa bata. Paano yan si Phey? Nag-alabata, eh. No, di ba? Oo, oh, okay. All right, so, Maki so, and Rommel, take over. Go. Okay. So, trabaho tayo. Natin. Yeah. So, kaya po nandito, si ating Kuya Jay. Kasi ipapromote natin. Kuya Jay, ha? Parang yeah. Ibang Kuya artista Jay, yata. Kuya oh, Kuya Jay, makakuya ka. Restaurant yun, restaurant yun. Ay, question na pa. Oh, sige, ano na lang. Ano po ba gusto nyo tawag ko sa inyo? Sir J. Ay, Sir J. Idol yan. Idol. Tawagin idol. Mo na lang akong Pogi. Pogi. Yeah. Dalawa na silang yeah. Pogi. Diba? Sabi ko sa iyo, kaya kasi direct po. may Poging direct. Dalawa na silang Pogi. May Poging J. Okay, sige. Poging Jay, sa simulan natin, doon muna tayo sa ano muna, sa Instagram account mo, kung saan doon naka-feature lahat ng kinunan mong litrato simula nung nag-start ka mag-photography. So guys, sa mga hindi nakakaalam, aside from he's a good singer and a lead vocalist, he's an artist. Yes. One of my favorite yes. pagdetilo. So I'll just, yun lang, ipopromote muna natin at you have to visit his Instagram. Yan, yes, Instagram social. Account. Gusto nung tumingin ng Instagram ko, Jay Contreras na yeah, yeah. Pero yung yung isa kong site, yung Jay Contreras Photography, pero yung main ko is Jay Contreras na number 3 yung E. Pero okay. Din yun yung mga kuha ko dati nung ano pa ako sa mahilig ka pa sa babae sa, to. Lagi ko camera ko. Hindi ko babae, hindi ah. Oo. Yeah. Oh, yeah. Yung makayak, yak. Yak. Hindi, teka. Nagakit lang yun. Jay, anong difference nung itong account na to dun sa sinasabi mong isang na number 3? Wholesome ba ito yung isa tapos yung isa medyo controversial, gano'n? Mac, bakit pakiload nga yung isang page? Ikaw mag-share ng isang page. Sige, share. Maki, go ahead. Share. Hanapin ko, open to open ko. Sige, Rommel. Continue. Teka, hanapin ko lang. Ayun. Yan yung mga paniliterato lang talaga na yung mga artistic shit. Kumbaga na ano ko. Yung isa ay salu-halo na pati sa banda, pati sa sarili ko, pati sa mga negosyo ko. Ito, pani-photography ko lang talaga yan. So the photography side is more of a hobby lang. Talaga outlet lang na from your, hindi mo pa ginawang profession. Hindi pa eh. Meron akong mga... Meron, nag-prenup ako dati sa isang kaibigan. Oh, swerte naman ang prenup na yon. Oo nga. May banda na kaibigan ko, kinunan ko din sila. Naload ko na yung ano, yung isa pang, ano, yung isang controversial niyang account. Yung catfight, yung kinunan mo. Catfight. Urban dub dati, kinunan ko na rin sila. Yung before na kompleto. Ayun, direct si direct nakapag-shoot ka na rin ng mga ganyan, mga MTV, 'di ba? Ano, more on by the way, Sir Jay, we're with Direk Chris Librojo who's for GMA and ano yan. You see, ano rin yan, ang ano niyan yung mga musician rin ang kino-cover niyan. Yun. Yung mga Pilita Corrales, mga ano. Ang lakas ng build-up, ha? Ay, teka lang. Okay, sige.
Teka, share screen ko muna, Parka. Pakita yeah. natin. Yeah, yeah, yeah. We could show the people yung art lang yan. Uy, may bago kong na-discover. Poging J. Ferdinand Magtoto Contreras. Kaya pa. Pangalan ko. Happy ako doon. Happy ako doon. Diba? Yan, yan. Kita, kita. Yeah. Okay, yan, okay. Scroll yan. Down. Yan. 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 So, yun yung difference nga. Okay. Si Jomal, oh. Talo na yan sa banda, sa personal, mm-hmm. sa negosyo, sa hobby, okay. yan. So, haluhan. So, it's a separate kita. Account pala. Okay. Kaya lang, di nga ako naging active doon sa kabila kasi matagal na din ako hindi nakapag-shoot kasi pag natamad. pero hanggang ngayon, araw-araw ko, lagi ko dala yung camera ko kahit siya magpunta kasi nga, minsan hindi mo alam kung ano yung mga biglang lalabas sa... Mm-hmm. Wala pa rin, wala pa ba nagsasponsor sa iyo? Dapat kailangan may nagsasponsor na sa iyo, diba? Brana. Ah, yung Fuji, Fuji. Mabait sila sa akin. Ito, ang tinumatang mood. The mood, Nikon, baka gusto niyo maging mabait rin, no? Marami ano. Oo. Tren, no? Yan, no? Baka pwede kayo maging mabait kay Sir J. Oo. Pakabait kayo. Ayun po. So, again, for those who want to follow yung Instagram account, dalawa po ang account ni Poging J. You have the J Contreras na E, yung letter. And then the other one is J Contreras, then but number three. Yun dun yep. sa Contreras. Yung E. Yes. Yun. So, doon naman tayo so sa next, yung kanya okay. Merchandise na t-shirts and yung ito yung bago actually hoodie, kaya nga na, kaya na, yan yung wait, bago ngayon iba tropa ko meron na dito eh ako wala pa sa Hong Kong by the way si Phey is from Hong Kong ah yung mga friend meron po ko kilala ko po sila ano sila Mami Rage ah okay kilala ko din sila. Oo, kasama niyo si Jomal, oh. siyempre. Yan. Magkasama nga sila, di ba? Yan, so you can check out this merchandise on Facebook. Type niyo lang Mr. J. Tapos makikita nyo doon yung sari-saring merchandise ni Merchandise. Pare, panalo yung mask niya. Saka yung hoodie, guys. Sobrang panalo. Saka ano yan, so, ha? Bullet yan, bulletproof. Bulletproof. COVID-proof. Huwag ka lang mababasa. Huwag ka lang mababasa. Bulletproof, pero huwag mababasa. O, di ba? Pwede na dito yan. Maki, alam mo na paano papadala dito, ha? Well, Jay, paano ka, if, let's say, so from Taiwan or Hong Kong or Dubai, Hong if they want to order, what's the way of getting this? Meron bang nag-ship para sa inyo or something like that? Oo, bali, meron kaming mga dragons, tsaka mga genie na nag-deliver by a flying car. Pakipadala na lang kay Ariel, dadali niya yan. Alam ko ba, punta ka dun sa site yung www.mrjstore.com tapos message ka ron. Ang pag overseas kasi you just have to pay the shipping pati kumbaga the shipping. Sa, okay. Kasi may promo kami na pag I guess 1.5 above free shipping namin pero pag overseas hindi namin magawa yon kasi nga meron naman mga dragons at mga flying carpet kami kinakabahan. Yeah. Itay mo yung mga dragons dyan, ngayon pa na, ngayon ko na-realize bakit pumayag to sa boring bodies at hindi doon sa seryoso na show. Okay. Ngayon ko na-realize. Kasi yung mga dragon, mga carpet, tsaka mga genie ang nagde-deliver pag overseas. Pag overseas, no? Diba? So again, yeah, for those who are interested sa merchandise, Rommel Santos sa Facebook, oh. Yeah, so no, this is may website talaga. It's MJ Mr. J Store.com or okay. Sa website. Okay. Website talaga siya. Ng background, yung Mr. J kasi nagsimula siya as vape juice, yung juice ng vape. Okay. I'll show that. Sige. Putahan ko na rin yung isa, no. Sige. O nga, nagsimula siya. Vape juice. Pero, ang tagal ko ng pangarap yan na maging brand yung Mr. J. Mm-hmm. Yun nga,
may mga contact naman tayo sa mga merchandise, marunong ako rin yung nag-design ng mga design ng shirt. So sabi ko, well, pasukin habang may network tayo. Yeah. And tip cap ko. Yun. Meron ako sarili ding juice line. Mm-hmm. So guys, ayan, yung mga mahilig mag-vape, marami, actually, marami tayong barkada nagbe-vape. Eh. So ito, one of the product. So Mr. J. So alam nyo na guys, alam nyo na. Kung merch. Okay. So again, may ano po ba to? May physical store to? Yung sa vape? Vape lounge sa may Centennial sa Cavite, sa may second floor ng Phoenix gas station sa Centennial Tabon 1, Kawit, Cavite. Okay. Dako po. So for those malapit na malapit si Franco dyan. Oo nga eh, di ba? Yun nga yung ano dun eh. Yan yung punchline dun. So Kawit, Cavite, Centennial Building, second floor. Correct? Yes. Second floor. Centennial Road. Centennial Road. Centennial Road. Okay. Sa Phoenix gas station. Yan. And then, meron pa. Yeah. Alam nyo, ito yung nakakatawa kay, ano, kay Poging J. Eh. Ang raming ng negosyo eh. Hindi lang nagbanda. May ano, nag-diversify ng ano yan, ng portfolio yan. So, pero isa sa mga, kanina, ano ba, nasa laba tayo? Sige, go. Okay. So, yun nga, kanina, so, may photography. Tapos, yeah, ito na yung Mr. J store na merchandising shop. And then, yung Mr. J na vape shop. Meron pa, food. Pinasok niya ang food business. Ito, ito ngayon. Actually, ngayon ko lang nalaman nung pinakita niya sa akin. So, ang pangalan, Babas Cuisine. Sa Instagram naman to. And they are serving Persian and Middle Eastern cuisine. Okay, yes. Kwento po, Kuya Poging Jay. Anong story? Bakit naman napasok to? Ito sa ano to eh, sa La Union. Sa may San Juan, sa La Union. Kasi meron kaming tattoo shop. Nagtitinta kami sa La Union. Tapos kung nakapunta kayo doon, sobrang ganda ng community. Dati kasi pag pumunta ka ng beach, yung resort lang, tapos beach na. Yung sa Sanuhan, pag pumasok ka doon, nandun yung El Union Coffee, merong yoga, merong may tattoo shop sa amin, meron ding tindahan ng local beers, merong mga fruits. Tapos nagtayo din kami ng restaurant doon na ano. So pag pumunta ka doon sa spot na yun, sa may Sanuhan, nandun na kompleto na pupuntahan mo, nandun na paligid. Sarap lang. Hanip, nakagutom. Nagutom na ako eh. Kaya nga yung pinigay. Yun. Nung pinasok namin yan at nung nag-food tasting pa lang kami, nabaliw kami. Actually, ang dami nagtatanong kung kailan namin dadalhin sa Manila. Pero sabi namin, kung sumunta namin paputukin sa La Union, yes. Then dadalhin niyo dito sa Manila. Namin makilala siya na masarap siya at ano eh, affordable. Hindi lang basta kami may-ari, tapos ikakalat mo na kahit hindi okay yung quality. So gusto namin pag-aralan talaga, malaman ko ano yung feedback sa mga tao, at talagang kung talagang okay, pumatok doon, siguro that's the time na dadali namin sa ibang lugar. Okay, sa Manila. Yan. So again, that's Babas Cuisine in Instagram na nasa San Juan, La Union. Version yan, kasi nga, may mga punta kami mga may tayong carpet, may mga genies. Oh, di ba? Yung pala. Nandun pa rin babalikin. And, syempre, hindi lang yon, may isa pa. May isa pa. Pero pa siya na pa. Ito, ano, meron alam ko na to, kasi, yung, ano nga ba yung inuman doon, Jay, sa malapit sa Maginhawa? Kasi doon ko alam na, tomato cake, tambayan namin nila, Ku, Manahan yan eh. So okay. I got to know his shop na talagang dapat gusto ko na dagdagan yung tattoo yung lagi nga frustration ng di lang na chechepo lang oras. Anyway, one of the guys yung mga gusto magpa-tattoo, he also owns a tattoo shop which is tattoo ito shop. well known na talaga yung 55 Tinta Philippines. Yes. So I'll show this. Yes. 55 Tinta, meron tayong tatlong branch. Meron sa Maginhawa. Meron din sa Makati. Tsaka sa La Union. Di ba? Tsaka ano, talala kasi dyan sa 55 Tinta, weekly may testing yung mga artist, naka-PPE sila pa nagtatato. Kompleto procedure. Pati yung tinatatoan, meron kami pinaprovide na PPE para safe ngayong pandemic. Para hindi tayo nag-aalala. Yan. Ayan po ang mga design so far na ina-offer ng 55 Tinta. Rommel, sagot ko tattoo mo, pero ako pipili ng design. Mukhang matutuloy na yung matutupad ko na yung pangarap ko. Patatatoo ko yung ulo ko ng buhok. Yan, maliliit. Buhok. Pero ano ah,
Rommel, dapat yung may bangs, ah. Nakatato yung bangs. Yung nasa isang side lang. Yun na nga. Ay, nakagaganda ng mga tattoo. Nakalagay dito sulat mo, bangs. Oo nga, eh. Parang sarap magpagawa. Pero gaganda ng mga tattoo, eh. Pag-uwi, pag-uwi. Diba? So Jay, any new albums? Diba parang nag-ano yata kayo, nag-recording yes, yata po? Kayo the past few oh, weeks yata or parang nagkaroon yata kayo. So you wanna promote? Meron kami ilalabas sa album pero sa so far ngayon sa Spotify, labas na yung alab na album. Tapos yung ginawa namin sa Tower Records na Pasko na Hayop Ka, A Christmas in a Heart, In Our House, ilalabas namin yung set, lalabas sa Spotify, so abangan nyo. Pero yung YouTube channel din na kami kasi, KMKZ TV. KMKZ TV in YouTube. Yan. Yeah. Subscribe. Mga people. Support, guys. Yan. Actually, ang mahirap nga kasi kami yung mga walang trabaho ngayon eh. Nasa, walang mga tugtog talaga. Abay na, wala trabaho. Rami yung blumang negosyo. Iba. Yun na yung natutunan ko din na buti pala, nung kumikita, dapat talaga nag-iipon ito, hindi pwedeng naka... Yun naman pinag-uusapan namin sa banda, hindi kami dapat umasa sa banda. Kasi nga, pag biglang wala, mawala yung banda, ang hirap pag doon ka nakaasa, paano yung pamilya mo, gaya namin lahat kami, may mga anak na. So, yun natutunan namin na kung meron ka, kahit maliit, invest ka sa negosyo, kahit maliliit na negosyo, para gaya sa panahon ngayon, wala naman nagsabi na magkakaganito, buti na lang, nakapaganda, kahit paano, at may mga di ba? Oh, oh yan. Tama nga naman mo. Mukha lang kaming mga gago pero nag-iisip. Hindi ko mga payag to doon sa seryosong show eh. Dito talaga. Hindi, kaya nga ayaw na dito nga kasi nga ito yan. So guys, ano, any question before I let go? At nagpromiso ako dito, hindi ko talaga siya ano, gugulo. Ayaw, itong gagawin eh. Kaya kung may tanong kayo, basta... Ayan! Huwag lang lang lang. Oo. Hindi, ito na lang. Maki, para makasama si Direk, di ba? So, si Direk, like, kasi, kasi, Direk, what's the name of your show sa GMA? Yung ginaan nyo na, yung dinidirect mo nga, sa music, ano? What do you call that? Nandiyan pa ba? Or, nakamute. Nakamute ako, nakamute. Spotlight Music Sessions. Spotlight Music Sessions. Okay. Yun. So mahilig rin sa music yan. Yun nga sa amin. So ano yan eh. Isa rin yung mahirap imbitahin eh. Buti nga pinagbigyan kami. Yung nga lang inaaway siya ng globe ngayon eh. Wow, ko ba? Diba? Maki, I think you just go for that random the group question and let's go for that opinion na lang tapos so para I could let go of Jay, nahiya rin ako. I want ipunin ko to eh. Gusto ko gamit, talaga gusto ko i-profile siya as an artist. Not dito, wag dito sa boring Monday sa dito promotion. So sayang eh, gusto kitang hindi niya sa atin pumapayag si Jay. Pag tinitake yung Sir Jay, kamusta na po kayo? Ang tanong sa akin, wag na sir. Cup na lang. Sir ako ng sir eh. Kaya diba? Dito pala sa Boring Mondays pala si Poging J, no? Hindi, Idol Park kasi. Lagi niya na akong kinukulit. Kaya lang. Oo, talaga hindi ko tinigilan. Last year pa. Nahihiya ako kasi ako talaga, wala akong aral. Kung ano, kumbaga wala akong formal na aral. Pinigitripan ko lang. Experiment lang. Litrato ng litrato. Sabi ko pa, may dati nagtok ako ang hirap magtok kasi pag may mga nakikinig na mga purists at mga sabihin tayo maliit ako kasi pero kaya ang wala problema sa akin kasi wala naman akong kliyente, hindi ako naglilitrato for client. So sa akin kung ano yung maganda yun na yun, wala akong pagsabihin nila kung mali yung rule niyan, pangit ng ilaw, pangit dito sa akin okay lang, wala akong pakialam sa kanila kasi yun ang pinuto. Hindi para sa mga followers ko. Inunan ko yun para sa sarili ko. Kung masaya para ako, sarili. Tama. Talungin natin si Chris, ha? Chris, sir, Direk Chris, anong Direk, masasabi Direk mo sa mga, yan, sa industry natin yung mga purists? Alam ko, maganda opinion dito sa mga purists. Eh. Kumihinga niya si Direk. Go! Teka, ulitin mo yung question na puputol ko eh.
What's your take about the yung mga purists in the anong mga take mo sa purists natin dito sa industry, whether in videography or sa field nyo or dito sa photography itself? Kasi Jay was atin ano. Ano, putol na naman si Direk. Oo, no, ayaw talaga sa group. Ayaw talaga. Trip. Sa ayaw na, nabitin tuloy kami doon. Okay, plastic lang kayo ni Direk. Ayaw niya sa okay na ba? Can you hear me? Mukha nga. Ay, walang kwenta itong tatlong kausap ko. Wala. Hindi, nawawala talaga siya. Yan yung ganyan, ganyan naramdaman ko nung naalala mong nag-aano din ako sa PLDT, nagsasalita pa rin ako pero ano, yun nga delayed. Pero sige, babalikan natin niya. So, anyway, sige, si Phey, para si Phey ang ano ko, surprise kay Phey to. Phey, I know you wanna ask a question regarding his photography. Go, shoot, habang nandito siya. Na starstruck ako eh. nawala siya sorry. Mapapansin mo Jay, mapapansin mo mahilig musician rin kasi si Phey, so Hong Kong based siya, so makikita mo na, kita mo naman yung collection niya ng mga gitara. Collection lang yan, hindi niya pinapatugtog yan. Pero si Bai ng Ambassadors, yung ay kilala ko siya, taga dito siya. Kilala ko din siya Hindi ba? Hindi lang to, no? Wow, tiga dito rin siya eh. Saka si ano, si Ariel. Dating, ito yung, ano, ito yung, ano, hindi pa nababahira ng alcohol yung dalawa na yan. Ganyan na sila. Ako yung na-OP eh. Hindi ko alam kung saan ako papasok eh. Ah, di ba? Hindi. Ano, gusto mo ba pasubukan natin kay ano, kay Poging J yung ating ruleta ng kabalastugan? Oo. Nahiya ako tuloy sa kanya. No, we'll just go for that, ano, yung ano natin, yung group topic. Sige, so I think you could, ano, kasi maganda yan eh. In general naman yung question, no? So, Jay, kasi normally, every Monday, we have this show. It's not really formal, it's talagang magulutong show na to. Now, we also have parang group topic. We talk about certain topics. Now, may tatlong topic every Monday. Now, one of the topic tonight is, ako na. To be, okay, sige, Maki, go. Yeah. Okay. So, since Kuya Poging Jay, nandito ka. So, ito ang magandang topic para pag-usapan natin. In general to, ha? General to. Sa group topic is, ano mas pipiliin mo? Yung maging polite o maging totoo or maging honest? Kasi sometimes, maging honest, masakit eh, di ba? Kasi Or, ano ba, parang pipiliin mo ba na mas parang magalang ka na maano ka, ma-sugarcoat? O doon ka sa, hindi, kung ano yung totoo, kung ano yung dapat, ito talagang sasabihin mo. Ako kasi, honest akong tao. At okay. The same time, pinalaki ako ng magulang ko na polite. So, yung pagsasabi, as much as possible na polite na honest. Kasi, okay honest eh. Kasi pag honest ka dun sa tao, concerned ka dun sa tao. Kasi kaya mo sinasabi, halimbawa, may pangit na ugali o may pangit. Kaya mo sinasabi, not to criticize, is para ma-improve niya kung ano yung tingin mong mali. So, okay. Minsan lang, kaya naging offensive kasi hindi maganda yung execution mo. O kaya, minsan, may tao tayo. Kahit polite mo sabihin, kung sarado sila, hindi nila tatanggapin. Pero, hindi ko na problema yon. Kumbaga, siya na magdadala nun. At isa ko, nasabi ko kasi nga, kaya sa pagtalikod mo, isipin mo dapat sinabi ko. Kasi, halimbawa, may nagtanong sa'yo, okay ba yung damit ko? Sinabi mo, kahit sabi mo, okay. Tapos, pag punta niya sa ibang tropa niya, pagtatawanan siya. Pero kung sinabi ko na sa kanya, kasalala mo pa yun eh. Pag pinagtawanan siya, alam niya na, hindi na siya magugula. Mas doon ako sa honest. In a polite way pa rin. Oo, kasi ganun ako, binrot up ng magulang ko. Alam mo na, meron kasi talagang ganun na awkward eh, na halimbawa, may putok bigla yung ano. Sugarcoat. Uy, buti ka pa, may putok ako, wala. Naidurato lang yung line. Sa computer ko, diretso yung bago.
Ganun pala pagkakasabi. Lalayo na ako. Honest ako eh. Doon ko sa honest. Okay. Pag honest ka sa tao, mas kumbaga concerned ka sa kanya. Concerned ka. Yan. Yung maling nakikita mo. O, di ba? O, di ba? Yun. Sabi lang ano yan. Pero pag sinabi niyang honest, in a polite way pa rin. Kaya mo, Rommel. Pero ano, sisingit na ako ng question pero about photography. I'm really curious about that. Okay lang. Ako sisingit ako isang question dito regarding na curious na paano na start yung the craft. Ano yan, because of someone may nagturo sa iyo or you just nakita mo lang na parang kaya mo to gawin yung photography, kasi the way I see it, ano eh, iba yung mga angulo mo. What I love about your work is actually kakaiba yung mga ano eh, angulo eh. It's may part humor, may part ano eh, surreal ang style mo eh pag tinitingnan ko every yung mga gawa mo. So how do you, paano ka napunta sa ganung type ng photography at paano nasimulan yun? Nagsimula ako actually nung mag-18 ako, 17 years old ako. Ang kuya ko kasi, fine arts kami ng kuya ko eh. Okay. Kuya ko nagliliterato na dati. Tapos nung nag-debut siya, nung nag-18 siya, ang hiningi niya sa mami ko is personal computer, which dati sobrang mahal noon. Hindi naman kami mayaman. So nung 16 ako noon, tapos nung mag-debut na ako, excited ako. Sabi ko kung anong hiningi ko sa mami ko, sa daddy ko. Ang naisip ko talaga noon, it's either camera na wala pang digital camera noon eh. It's either camera o cellphone. Hindi pa uso cellphone noon. Uh-huh. Kasi nga, may nakita akong contact print ng mga litrato ng kuya ko na wow, ang ganda tingnan. Hindi ka pa nagbabanda noon? Ah, hindi pa. Ah, namas na una ang photography. Okay. Namas na una pa lang photography. Nung magdidibo na ako, nung sakto, nung dibo ko, tinanong, ang sinabi ko sa mami ko, yun nga, eh kaya nung wala pala kami pera that time, kung regalo sa akin, isang Tupperware na lumpiang Shanghai. Girl ko yung dati sa Japan, yun, pinilan niya ako nung Casio Exilim, yung maliit na ka. Yun yung una mga picture ng kami kasi lagi kong dala kasi nga little cash sa bulsa. Tagal na yun ang camera namin. Tapos dumating yung time na hindi pa kami, wala pa kami album, kaibigan namin ng parokya. Tinanong ko kung pwede ako, wala si Vinci, kung pwede ako dumang sa kanilang pakulon. Ako naman, masaya eh. Sige, sa mama ako. Tapos nagulat ako, sinuelduan ako. Doon ako bumili ng una yung Fuji Finepix. Tapos nagkakapera ako, tapos ang nakasama ko pa nun si Dindin, yung drummer ng parokya, at saka si Gab ng parokya, na nagliliterato din. So, lalo ako nainganyo. Tapos, kasi nga, ang privilege siguro din ng banda namin, nakaka-travel kami sa iba't ibang lugar. Nangihinayang ako kung hindi mo nakaka-capture yung mga nakikita mo. Na pag kinento mo sa anak mo, kwento na lang sila. At least kung may litrato, yun nga kasi ang hilig. Alam niyo naman yun eh, kahit pako, kahit tamtax, pag kinuna mo, kaya mong pagandahin eh. Saka sa akin din, yung siguro sinasabi mo sa mga angulo, nagbabasa ako sa internet, nanonood ako ng mga videos, ng mga rules, mga ano. Pero minsan may nakikita ka na appealing sa'yo kahit hindi appealing sa iba eh. Pero nagkasabi dati na huwag kang kukuha ng dead center na subject. Pero actually, may in-exhibit ako dati na mayroon akong series ng mga litrato na ganun-ganun yung nakuha ko nasa gitna na marami naman nagagandaan, pero sa akin, importante sa ako, tuntuwa ako na oh. Hindi ko, noong una, lang ako, hindi na pwede ko ma-exhibit. Nung in-scroll ko yung mga litrato ko, ang dami kong litrato na gano'n, na ang laki ng background, nasa gitna lang yung subject ko. So sabi ko, okay, hindi ko napansin na gano'n pa, may gano'n sa utak ko na nangyayari. Na pag hanap ako, syempre, pag picture mo, hanap ka ng angulo, pag nakilang mo sa gitna, uy, okay to, click mo. Nung tinignan ko yung mga litrato ko, ang dami kong gano'ng litrato. So, siguro talaga na hindi ko na nakokontrol na gano'n pala, may gano'n akong style maglitrato. Okay. Ayun. Yun. Nakuha ko yung ano. Kasi ne, pare, tingnan, balikan nyo yung ano, yung Instagram niya. Pag tinitigaw, weird, hindi siya ano eh, hindi siya yung typical. Ayun yung ano eh, yun yung hindi na kasi
at honestly na ang dami, nakakasawa na yung mga magaganda na photo. Ang kulang is yung kakaiba. Sa kanya yung sa ilan yung kakaiba. Nagkakaroon ng sariling identity yung kanyang gawa. Na yun nga, siya mismo hindi nga niya na-realize, nakita na lang niya nung kini-scroll na yung mga litrato niya na ganoon pala nasa gitna-gitna talaga. Okay, diba? Paki, habang nandiyan si Direk at bati si Lady Globe, talo mo yung group question. Okay, Direk, habang maayos pa yung connection, ano po ang pipiliin nyo, maging polite o maging honest? Oh, okay. Well, depende, no, sa relasyon namin ng tao, no. Kasi, kunyari, bagong kilala ko lang siya, I need to be polite. Eh, okay. Pero pagka talagang kilala talaga kita, I need to be honest. Well, being polite means okay. Being polite means hindi mo siya iba-backstab like sinabi niya ano na parang okay naman pero pag talikod mo putang ng pangit. Parang ganoon. Pero being polite, eto yung being polite, no. Kunyari bagong kilala kita. Pag sinabi mo, Direk, okay na ba itsura ko? Hindi lang masyadong uso ang itsura mo. Ganun. Yung okay sa yung pangit ka. Hindi ka in. Get polite. Okay. Oh, polite. That's polite. Okay. Ayun, nakakasabay na si Direk. Kasaya na nito. Pag naging honest na. Pero pag matagal na kita nakakilala, Brad, ang sagwa. Alam mo yun, ganun. So, ibahin mo na yan. Ibahin mo na yung career mo. Hindi, okay. Joke lang. Okay, sige. Okay. Direk, nandun na tayo sa pagiging. Nandun na sa pagiging polite at honest. So, si Rommel, saan nyo ikakategorize? Sa polite o sa honest? I'll be, you know, honest na lang, pare. Okay, honest Rommel? Na lang pag si Rommel. Si Rommel, saan mo siya ikakategorize? Si Rommel, kasi ito yung tao, yung muka, na pag unang kita mo pa lang, parang matagal mo na siyang nakilala eh. Matagal mo siyang kaaway, ganun. Kaya honest ang agad. Brad, ganyan, gano'n. Okay, maganda to si Marc Flor. Marc Floro, Nikon Ambassador. How about politely honest? Ayan na nga, honest. Polite si Ano. Oh, ayan yung example kanina ni Pogging J, di ba? Maging polite. Naputol ako. Hindi. Okay yun. Okay na yun. Replay mo na lang. Naputol ako. Wala kaya. Hindi ko napakinggan ah. Wala. Marami kami na pag-usapan to sa ano mo, sa stature mo. Okay na yan. Hindi. Yun nga. So maganda nga. So yun naman ang stand ni Direk na pag matagal nang kakilala, nandun na siya sa pagiging honest. Pero pag medyo bago-bago pa, polite-polite lang ng konti. Diba? Hindi ako magpa-process. Hindi na ako magpa-process tonight. Ayaw ko mag-process. Tapos na? Gusto ko makipagkwento. Ayoko. Babalik ako yung ano. Normally, Jay, kasi what I do is normally nagpa-process ako na tatlong photo na random na nagpapadala ng tao. Tapos i-edit ko live. So ngayon, since naaliw ako ng Jack, hindi ako magpa-process. So yung mga nag-submit, ipa-process ko, ilalabas ko next week. Huwag kayo mag-alala. Lalabas ko. Hindi mo. Sasamsamin ko muna itong pagkakataon ito. Oo, di ba? So, si about Pay. You, Sir Phey. Si tanongin mo na si Phey. Phey lang, wag na, sir. Ah, okay. Siguro, biglang binabang yung sarili mo na nandiyan na siya. Kailangan ka namin, Phey. Ano? May coffee table book kay. Sir, Phey, may coffee table album, no? Okay. Siguro sa akin, pag ganun din, pag kilala mo, siguro, brutally honest din eh. Siguro rekta talaga. Pero pag yung ano, pag medyo hindi pa masyadong close, eh, siguro medyo sugar-coated yung pagka-honest mo siguro. So, yun nga, yung politely babalutan honest nga. Ng, so... Oo, parang gano'n. Babalutan mo na lang para hindi masyadong makasakit, makasira pa ng ano eh. Pero may mga taong gano'n. Pero pag... may mga taong talaga na walang sugar-coated. It's just their way of just being brutally honest talaga. Carino brutal ba? Yung mga gano'n. Parang diretsuhin mo na, Park. Ito nga, oh. Ayun, oh, tinuturo ko na. hindi ko na sila. Hindi na nga natin sasabi. Anyway, go okay, about you, Maki. Your take. Okay nga, napanggit na nga. Okay, nandun na tayo sa pagiging polite. Pero kasi wala talaga sa pagkatao ko yung isu-sugarcoat yung bagay. Sabi ko sa'yo, pinakaiba eh. Wala talaga. Ako, ano, brutally honest. Kahit bagong kilala, kahit matagal nang kakilala, isa lang ang ano, isa lang lagi ang tabas. Kaya, kahit si Park alam niya yun, medyo matapos. Kaya ako lang yung kaibigan niyang natira eh. Nakita mo. Ayun lang.
Kaya pag sinabi kong maganda, maganda talaga. Hindi yan yung dahil sinusugarcoat o dahil gusto kong parang bigyan ka ng con. Pag sinabi pa, eh, siya pag nakarinig niya sa akin ng pangit yan. Eh. Nasaktan nga yan, sinabihan ko ng pangit yan. Di ba? Yun talaga sa akin. Ako, ano, I'm more honest rather than being polite. Talagang, oh, alam mo bakit hindi ako masaktan? Ang isa sa mga sinabi niya, bakit sa'yo hindi ako natututo ng photography? Hindi ka ba masaktan? Nagtuturo ako naman tapos hindi siya natututo sa akin. Saka mo nakarinig na gano'n? Personal yun eh. Diba? Hindi, di ba? In-explain ko na yun. Huwag mo nabawiin. Sinabi ko na live yun. Anyway, guys. Hindi. Almost the same rin. More on, yun, sabi nga ni Jay, I was brought up to be, you know, polite. Ako pa nga ako minsan nahihiya magsabi ng, let's say, let's say, may dumi nga sa mukha. Na sobrang. Ako pa mahihiya. Ako pa mahihiya ako minsan sabihin. Parang, ano eh, parang ayoko ilagay siya sa situation na baka mapahiya, yung mga ganun. So, whether kilala ko o hindi, like a close or hindi, nandun yung hesitant ako minsan magsabi. So okay. Probably hindi ko pa nga ma-sugarcoat ko minsan eh kasi nga nandoon pa rin nangingibabaw yung mas concern ako baka mapahiya to yung gano'n. So okay. Different sinungaling ako for sure. Si Rommel, ano? Ikaw Rommel. Ako? Depende. Pero mas nangingibabaw yung polite. Mas nangingibabaw yung mas okay. Mas polite ako kasi umiiwas na lang kumbaga parang kung hindi magano kakilala yung tao na offend eh syempre rambulan agad yun eh wala ka naman palang pakialam wala hindi naman kita kilala wapakils ka syempre mga ganun ba hugot yung sinasabi iba na yan lalo pag hindi kakilala hindi mo na gano na honest pero pag talaga matagal ko ng kasama sinasabi ko, pero merong konti pa rin na yung in a nice way ba? Parang ganun. Kunyari, yun nga, sabi. Kunyari, may putok ka, yun. Hindi ko sasabihin na may putok ka. Bibigyan kita ng deodorant ka. Ano yun? Ano yung amoy na yun? Ganun? Mas gusto ko yun, no? Mas gusto ko yung linya ni, ano, ni Poging Jay, sabi niya, uy, buti ka pa may putok, ako wala. mas may dating yan. Hindi ba? O, sabihin mo yung ano, uy, yung kilikili mo, September 30 na. Bakit? Malapit magputukan. Oo, tama ka, pang boring Mondays nga si Jay. Hindi pa pwede sa live show. Paano nga natin ipo-profile? Anyway, my God. I'll do the second question. Ito maganda to. Alam, maganda kung saan babaksak to. Kilala na itong mga to eh. So, tingnan na lang natin kung may iba pa sila frustration na ibang pupunta. Mm-hmm. Okay, guys. So, I don't know if this still applicable sa kila Jay. If you were famous, which is you are, what industry would you like to be famous in? Mm-hmm. Let's say you're not famous. Okay. Maging bold start. pasok kayo din direct. May meron ng director ka. Siguro gusto kong mag-direct din ng mga pelikula. Okay. Kasi minsan nakakalungkot pag nanonood ka ng mga pelikula ng Pilipino. Well, siguro hindi ko nakikita yung maganda. Pero yung sa mainstream, minsan nakakalungkot kasi pag nanood ka ng Korean, nanood ka sa ang ganda. Magugulat ka kasi yung iba hindi naman kailangan ng malaking budget eh. Magaling lang na magandang story eh. Dito sa amin madami na uubos yung budget ng pelikula. Ala, nasaktan mo loob ni Direk. Lumalis tuloy. hindi naman sa kanya. Kumbaga, nakakalungkot lang talaga minsan kasi sa atin kasi nagkaroon ng notion na basta love team na pogit maganda. Yan ang bakit nga ba, no? Saka na yung bakit, bakit nga ba, no? Yung Korean, the Korean ano, movies, sila, or ang ganda ng lahat, galing ng yung content. Okay, a little bit cheesy, pero nandun eh, no? Kahit mga artist nila eh, yung mga K-pop group, sobrang galing nila, pati set, pati ilaw, pati, kung mag-practice sila, grabe sila mag-insaya, bata pa lang, nag-training sila. Kaya pag sumikat sila,
hindi mo sabihin hindi sila magaling. Magaling talaga sila. Okay. Marami lang system, may mga taong ganun, gusto lang nila mainis. Pero ako, personally, mga anak ko mahilig sa K-pop. Noong una, hindi ko gusto. Pinapanood ko, sobrang bumibilib ako sa kanila kasi galing talaga. Pero nga, yun sa question... Mga video making nila, ang gaganda rin eh. Kung sa question, kung hindi ako nagbabanda, gusto kong, pero yun, gusto kong pasukin. Directing. Okay. Halimbawa, bigyan ako ng madaming, parang for magandang budget para gumawa ng isang pelikula. Dati, dami namin naisip na dito lang sa Pilipinas, halimbawa, yung tungkol sa mga aswang natin, kung magagawa mo bawat probinsya may kwento eh. Kung magagawa mo ng magandang representation yun para mapakita sa, di ba? Kasi hindi sa ano, pag nanood ka ng Manila Film Fest, sabihin mo ba na, yan, dapat ang panood sa ibang bansa yan? Hindi eh. Nahihiya ako na, yan, ganyan yun sa Manila Film Fest. Di ba? Awang, wala. Tanungan natin, Direk, why is the quality or level of storytelling or movie making sa Pilipinas is not, hindi ko naman, I'm not insulting the Philippine industry in terms of, pero bakit iba ang level of, like yung sa Korean, mga Korean movies or ano ba, bakit iba, why, is it the training or ano ba yan? Narinig ba tayo, Direk? Delayed yata. Nag-rosary. Delayed siya. Delayed yan. Lusot na naman siya. Tignan natin. Mga 1 minute. Di ba usually 1 minute tumalabas yung delay? 1 minute. So ako na lang muna sasagot. So ako na mabaliktad, Jay. If I'm, actually, the photography is not actually a career. More on a hobby pa rin to. Now, pagiging businessman, yun yung talagang career ko. Now, kung magiging famous, kung gusto ko maging famous, alam mo, no? Gusto ko maging singer. Sample! Pero, hindi binigay. Apat kami magkakapatid. Ang binigay sa akin ng Diyos, mata. Yung dalawang babae, marunong magaling kumanta. Yun yung dalawa. Yung isa, hindi natin alam eh. Huwag na natin pag-usapan. Sample. Okay, fine. Okay, fine. Magaling siyang mag-bike. Okay, ayun. Sample mo na nung kanta. Ayun na si Direk. Ayun na, nakabalik. Poging Jay eh. Ang sample, hindi nga kumakanta nga. Hindi nga binigay. Direk, go. Okay. Hindi, yung issue kanina tungkol dun sa Pilipinas, yung sinasabi mo about bakit ganun yung mga filmmaker dito, parang i-compared sa ibang bansa, bakit parang ang layo ng diferensya. Mm. Parang left behind. Naririnig niyo ba ako nung malinaw? Yep. O nawala na naman ako. Hindi ka nawala. Akala mo lang yun. Anyway. Gunugunin mo lang. Okay. Direk, go. Ay, tama nga siya, nawala nga. Kasi sa kanya nawala talaga. Ayaw na lang. Ang gusto ko sabihin yung tanong eh. Ang dami kong gusto sabihin. Hindi ko masabi. Direk. 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 Patay mo yung video mo para audio lang. Okay. Anyway, Patay mo yung video para hindi mahirapan. Sige. Anyway, yun nga. Basically kasi, sa ibang bansa, sa ibang bansa kasi, maganda yung support. Honestly, maganda yung support. Okay. Patayin ko yung cam. Yeah. Yes, ayan. Yeah, salita ka yeah. na ngayon. Ayan, yeah, narinig mo. Yeah. Sige. Yan. Ayan, audio lang. Narinig yeah, mas maganda. Go. Tinig lang, tinig. Yeah. Go. Oh my God. nagpatay na video tapos nag-umay. Iba dating sa akin. Director. Direk, we're live ha? We're live. Alam mo, Direk, pag pinanood mo. Alam mo lang frustration niya. Ganyan yung nangyari sa akin, di ba? Nung saktong opening na tapos ganun pa yung nangyari. So, alam, sayang. Ganda, gusto ko marinig kasi opinion niya kasi basically alam niya. Wala akong charger. Sige lang. Sige, okay, sige, idol. Sige, sige.
Ano, Phey? Gusto mo yung surprise? Nga kayo, nagulat ako eh. Nawalan tuloy ako nung sasabihin eh. Uy, si Jay! Nagpipigil eh. Nagkamali pa nga ako eh. Oh. Ano sabi mo? Sabi ko sa akin, uy, si Jay panalo. Nasabi ko, Jay manalo eh. Ha? Panoodin mo yung narinig ko yung si Jay manalo. Si Jay panalo. Oo, narinig ko, Jay manalo. Narinig ko yung Jay manalo. Sabi ko, Jay manalo. Sabi ko, mali pala. Tama, panoorin natin. Sabi ko, Jay panalo. Bago tayo iconic moment mo, ano, okay. May re-record na natin yan sa, ano, kasama na, kahilera na ng si Scarls yan. Sabi ko, Jay manalo pala si Cap, no? Okay. Sabi ko, Jay panalo, pero huwag mo sa bibig ko. Yun. Romeo, basa pati basa. Eh. Sabi ni Sir Edmar, I think more on the direction din ng studios or producer kung bakit gano'n ang films natin. Dahil lang gusto yun lang niya nila eh kung ano yung patok, kung ano yung bumebenta. Okay. Alam mo kasi so, kung ila. Ano so, and ang kabisote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun. Pero ako iniisip ko, sila yung may power mag-educate. Kung oo nga eh. Yung, meron naman magaganda yung OTJ. Ay, OJ, on the job. Yes, yes. On the job. Yung General Luna. Oo, oh, yeah, General Luna, maganda. Maganda, Pinoy. Original, di ba? Pero di ba bakit ang nasa Manila? Uy, naku, nagagalit din ang mga stroke na rin. Naku, punta nila. Unti-unti tayo. Iniisa-isa tayo. Inubos na tuwing may binabanggit tayo, hindi kasangayon, ano, katanggap-tanggap at kasangayon sa mga producers na Pilipinas. Unti-unti tayo naubos. Ano na naman? Fini-filter ba tayo ng Facebook at lahat ng mga alok? Hindi ko alam eh. Kasi kanina okay naman si Jay. Nag-salita siya tungkol sa mga movies. Idudugtong ko, alam ko yung sinasabi niya. Sa Metro Manila Film Festival ang sinasabi niya. Na-stroke yung bisita natin. Nawala na. Apat na lang tayo. Ayun, ano pa eh? Ano, papanoorin mo mamaya yung replay talaga, makita mo yung reaction. Tinitigan so, meron, talaga. May verse sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, magkaka-blooper ka eh. Di mo? Kamali nga. Sabi ko, shit, ina, nagmamali yun sa sabi kong pangalan na. Sabi ko, hey, si Jay panalo. Jay manalo. Pero sasabi ko, Jay panalo. Eh na, Jay manalo. Ayan. Pero tama, no? Sino yung mag-lead, magturo sa mga ano, no? Sa audio. Yung nga, ano? Pero mas nauuna yung ano, kung yung, ano yung pagkakakita na agad. So, yan. Sabay na sila. Pero diba, ayun na nga, diba, parang isa sa good example. Ayun na si Direk. Okay. Pasok na natin. Balik mo na yung talong kay Direk. Direk, as you, ano, sabay tayo. Yeah, go! Habang okay yan. Yeah. Yung K-drama, okay. Bakit ganun yung quality? Okay. Anyway, actually, number one, yan nga yung, actually, medyo nagtatampo rin ako sa mga tao na iba na parang, for example, di ba, napanood mo yung, ano ba yung palabas sa GMA na may fantasy doon? Yung parang, ano ba yan? Mulawin. Palabas na yan. But anyway, mga special effects na hindi ganun kagaganda. Kasi, something like that. Kasi magkaiba kasi. For example, number one, hindi, honestly, kung yung talent Pilipino, maraming gumagawa talaga sa labas. Pero ang output nila pag sa labas nila ginawa, iba sa output nila pag dito ginawa. Kasi una sa Korea, suportado ng hanggang gobyerno ang support noon. Actually, pati yung location, budget, oras, talagang iba yung support. Dito kasi sa Philippines, for example, no, bigyan ka tayong example, gumagawa ng special effects. Minsan, may palalagay sa yung special effects, i-airin mamayang gabi. Alam mo yun? So, hindi ano ka talaga kagaling, hindi mo may totoo eh. Alam mo yun? So, yung kulang ang time, kulang ang budget, di ba? So, yung support eh. Support.
So parang clutch, okay, brake and with gas yan eh, di ba? Pag gusto mong mabilis, di ba, magsasuffer yung isang part, di ba? Tapos mababa budget, mababa budget, mabilis, suffer yung quality. Gusto mo quality, taas mo budget, taas mo rin yung oras. Okay. Something like that. So may ganung mga variables eh, na karaniwan, pero hindi tayo gifted sa ganun sa Pilipinas. Kasi, okay, una, pero hindi mailabas, bakit hindi mabigyan ng budget? Kasi maliit lang ang market. Okay. Okay, pero direct eh, ganito. So kasi 'di ba nabanggit nyo nga yung doon tayo sa kasi nga i-air na ngayong gabi. Halimbawa, everything kasi yung series, sabihin na natin yung teleserye, gabi-gabi kasi. Ibig sabihin pa, bakit ibig sabihin dapat mag-shift na rin yung paggawa ng ganyan na teleserye to a weekly basis like ng ginagawa sa ibang bansa, 'di ba? Weekly. Kasi ibig sabihin one episode a week para maipasok mo kung halimbawa yung special effects yan para magandang, para mapulido, ganoon na lang ang gawin instead na every night laging may episode. Tama ba? Na mas magandang ganoon na lang nga yung setup. Nandiyan pa ba si Direk? Maganda yung suggestion mo, no? Pwede rin naman yan. Okay. Hindi, kaya nila yan eh. Kasi sa ibang bansa, kaya rin every night eh. Pero ang ganda pa rin ng effect. Kasi, kunyari, yung isang effect ng mga 5 seconds, no, ang gagawa niya mga 20 sa kanila. Alam mo yun? Iba yung magkukulay, iba yung maglalagay ng special effects, iba yung magpa-background, iba yung mag-uputol. So, iba-ibang tao yun eh. Dito kasi sa atin, Dito kasi sa atin, isa lang. Ayaw talaga gumagawa. Malaki talaga galit ng Direk. Alam mo, di na natin binabalatan globe ba? Oo nga. Oh, pati si ano? Pati si Poging Jay. Globe rin yan. Globe rin. Pareho sila na ni Gas. Pareho. What's happening? Pero anyway, ayun guys, kasalukuya yung nanigas ho yung magical. Nakita niya po yung dalawa sa taas. Ayun. Sila yun, no? Mga taga-glo. Yung dalawa namin poging guest. Yeah, no, Chris, wag ka mag-alala. Dalawa kayo ni Jay nanigas. Mukhang globe rin siya. Globe din yata gamit ni, ano, ni poging Jay. Ayan na. Meron na pareho. Hello? Nawala na. Anyway, yun. Anyway, guys, ha, yung mga ano, sila Ryan Socorridi, yung nag-submitted your photo. I'll be doing your photo offline, pero I'll show it after. Ano, nakatuwa lang, nawala, nawili ako sa kwentuhan. So, utang ko sa inyo. Yeah. Tapos, my, if you're, si Cheese Cars daw nandito. Sabi niyo, bati daw, ipakita natin yan. Oh, magre-reklamo ka? Magre-reklamo ka sa sinabi niya? Papalag ka dyan? Papalag ka? Oh. Yeah. Di ba? Edwin! Basta ako, may utang ako kay Ryan Socorridi at saka kay Mymy. Magsasubmit pa daw siya ng isa. Go ahead, Mymy. I'll just submit. So try to. Yeah. Yun. So dalawa so, lang. Yun. Again, for those who are watching, we have 2 guests for tonight. Special guests actually. So we have Poging Jay. Special guest. Grabe to. And then, of course, Poging Direk Chris Librojo na kanina pa kinakat off ng globe dahil marami siyang controversial na sinasabi. Pati yata si Jay yata, globe rin yata. Eh. Kaya napag-triolog. Di ba? Hindi ko kasi na underwater eh. Oo nga, ano? Napansin ko nga mo. Ano, nakikita ko yan sa Instagram mo. Mukhang na-addict ka yata dyan sa Lobos, aquarium mo lately. Yung mga beta? Wala kasi nung pandemic, di talaga ako lumalabas. Actually, nag-motor din ako. Pero yung simula ng pandemic, hindi ako nag-motor, hindi ako lumatakot, talaga ako lumabas. Hindi, talaga, it's something talagang dapat nakatakutan eh, di ba? Yun na yung ano natin, di ba? Naging hobby ko ngayon, mga isda. May isda lang, mga bigong, may mga lagang isda. Yan. Maganda ng isda mo, ha? Maganda, maganda yung kulay, nakikita. Oo. Okay yung mga yan.
nakikinig yan sa mga problema ko. Hindi nang kinausap. Mali yung pagkakaano nun. Radel, labas. Parang gusto ko mag-alaga din ng isda. Radel, labas-labas rin ko minsan. Kinaikwento ko yung problema ko, nakita ko yung dalawa, nagkakbayan, tapos Mali epekto ng pandemic sa isang Contreras. Okay lang yan. Pare, yan, bihira mo makita yung side ni Jay na yan. You normally see him singing or probably playing a role. Ayan, yung Jay na kilala ko. I got to meet Jay kasi one of the workshop in Cavite. I think that's in Cavite. And alam mo, isa sa mga cool na sudyante nakita ko kasi siya lang yung nakita ko talagang umiinom habang nagbo-workshop. Pati ako gusto ko uminom noon. Hindi lang ako makainom. Tsaka siya yung ano, diba? Siya yung nakuna ng litrato na nasa post-processing sa day 2 na to. So nasa post-processing dito, pero siya lang na yung ibabaw na naiiba yung pinopost-process, diba? Ah, hindi. Iba. Kokotry mo ba si Jay yan? Hindi nga, diba? Kaya ka nakakatawa ka, diba? Siya nakuna noon eh. Pero anyway, sa totoo lang, hanggang ngayon, kung paano ko mag-edit, sobrang dami kong natutunan kay Sir Park. Hanggang ngayon, magre-reklamo ka galing sa isang Jake. Wag mo tatawagin sir at ang ginagago nila lahat ng sir dito. Sige. Tandaan niyo po. Mam Park. Tandaan niyo po, si Jay Contreras ang nagsabing tawagin natin si Park na Sir Park. Sir Park. Diba? Yan, yan, nandiyan na si Direk. Direk, tuloy mo yung kwento mo about the movie. Maganda yung topic. Jay, he was talking about yung current situation kasi na movie. It's the support nga daw talaga, iba. Ang support daw kasi, like sa Korea, even the government was supporting ganun, yung ano mismo. So, ganun ka lang, yung backup. Dito, diba? Bahala ka sa buhay mo. Hindi, unless kasama ka doon sa movie, doon nila susuportahan. Parang ka. So, Direk, go ahead. Continue your story. Masama na loob. Delayed ulit, no? Nafe-feel ko talaga yung frustration ni Direk eh, no? Parang ayan, tingnan mo, sinimula na ako ni sinimula na ako ni Edwin Loyo, ni Edwin Loyola pambihira. Go Direk. Nako, hindi ko babasahin 'yan. Isa pang problem, no? Isa pa, sisingit ko na 'to. Yeah. Isa pang problem. Hindi. Go. Meron. Live. Yeah. Tuloy lang. Ang problema mo yung globe eh. Magbabat. Nako, globe. Bukas kawawa kayo sa wall. Eh, oh, man, puro rant ang abutin nyo. Okay. Maling. Ako na ba? Yes. Eh, kanina pa. Oh my God. Annabel Chavez, I am now. I'm Annabel, do you mean? Maki, tuloy mo. Habang ginaayos ni Direk yung ano. Yeah, go. Direk. Yeah. Okay. Yun. Anyway, ang isang malaking problem ko. Isang malaking problem kasi na nakikita ko, no, honestly, dito sa iba, isa pang problem, is yung, minsan na, ito, bihira lang ito. Uy, grabe. Nag-ano tayo? Hindi tayo magkaintindi. Hindi, naiintindihan ka namin. Try turning off your camera lang. Kahit yung camera lang. Video out ka lang. Delayed to. Yung nangyari kanina, di ba? Yung delayed ng 1 minute. So, wala, globe talaga. Ano? Actually, nasa taas lang natin siya. Sa Antipolo Air lang siya eh. Yun nga lang. Hindi ko lang alam kung gano'ng kaliblib yung lugar niyan. Huwag ka magano, mag-sun ka dyan or smart. Huwag globe. Ako na nagsabi, pangit ang globe dito sa area. Anyway, so, Maki, do the last roulette of opinion. So, I'll try to explain this to para okay. Makawala, ano na rin matapos tayo. Okay, guys, the third
third topic sa group is called Ruleta ng Opinion. Now, it's just a new thing. Now, ang nangyari dyan, may ruleta si Maki. Now, there's a random topic there and then you'll just share your opinion about that. It could be anything. So, Maki, so do the honor yan. Pero before tayo magkanya, nakita niyo yung bagong ano? Nakita niyo yung trailer ng Voltes 5? Yes! Naiyak ako doon, brother. Hindi. Nakita mo ba yon, Jay? Bakit? Hindi pa nga eh. Pa. Wait. Dito ko, papakita ko na dito. Excite ako doon eh. Sige, pati. Nakakaiyak. Naiyak ako sa tuwa. Dahil lang, yung pumasok yung ako. Team song. Oo. Kilabot. Okay. Nila. So, ano lang, pamote na natin. Generation nila yun eh. Ang loko-loko. Makaka-generation ka. Na. Pokemon na kasi kami nabuta na. Nakikita niyo ba? Sarap yun. Pokemon. Oh, di ba? Iba pagkasabi na na. Parang slang ah. Okay. Guys, panoorin nito. GMA din. Ay, bakit may ad? Ayan, hindi ko alam. Nagulat ako na Pilipino. Maganda yan. Na Pilipinong gagawa. De, serious? Pilipinong gumawa nito. Oo, Riot Production siyata eh. Pinoy ang gumawa eh. Aba, ang galing ha? Mga commercial na mga CG natin, kaya na, mga Pinoy, gagaling naman talaga eh. Yung lang nga, kaya na nakakalungkot pag sa pelikula. Nawawala. Hindi yung correct. Yung kasi yung... ang kailangan nila writer, I guess. No, no? Kahit simpleng wig lang, alam mo, naka-wig, oh. Hindi. Alam, Miss Paloma mo. Alam, sabi ni Miss Paloma mo, super ganda ka, bang-abang. Yun, napapaghalata na mga, ano namin yan, generasyon namin si Miss Paloma. Oh, yeah, diba? Miss Paloma. Ganda kasi ng story nun eh. Hindi pa tapos. Okay, Maki, go ahead. Go for your last question. And so we could wrap the show. And Jay, maraming salamat ah, kapatid. Maraming salamat for dropping by. Kahit walang kwenta yung show namin, pinagbigyan mo kami. Hindi, saya. Yeah. Akala mo lang yun. But you're being polite. You're being polite. Ang saya-saya kasi natutulog ako. Di ba? Di ba? Yun yung punchline. Bakit bilisan mo nga? Pambira ka. Eto na. O, Kuya. O, Poging Jay, ito. Ang ano dito. So, bawa, ikaw tatanungin kita. Pero, ang tanong, depende kung saan babagsak ang ruleta. Okay? So, share screen ko muna. Kasa may ruletang yan. Yun na naman yan. Oo. Pero, ano, ang laman nito, topic. Tama si Direk, nandito na rin. Saan ba? Ayan o. Saan, Maki? Mismo. Ni-share screen ko na. Napahamay na si Direk. Ayaw din? Oh, no. Ayaw, nakita ko na. Go. May sound ka nilagay, no? Go. Meron. Teka. Tama-tama si Direk, masasagot niya na yan. Go. Yan, kita ko na. There you go. Okay. Anong mga topic yan? Pwede na i-click. Pwede okay, na i-click. Sige. Okay, so, para si Poging Jay muna. Sige, paikutin mo. Go. Aba, umiikot ng normal ngayon ah. Turbine. Pero paghahalatan sa galis ka. Ay, kay drama. Hey. Yan. Yan ba? Yan yung topic, umiikot pa ba? Yan. Oh, yeah.
Opinion. Ano daw ang opinion mo, Poging Jay, sa K-drama? Yeah. So, sobrang nagagalingan ako sa kanila. Ang galing ng mga writer. Ang galing okay. ng... Maliban sa effects kasi given na yun. Pero kasi kahit walang effects, kung maganda yung storya, mm-hmm. papanoorin mo eh. Meron okay. dami kong napapanood na... Halimbawa, meron ako napanood na about mga abogado lang sila. Na kaya nilang paikuting yung storya. Storya. Doon, oo, yung mm-hmm. nasa mundo ng mga abogado. Na interesting mm-hmm. kahit hindi ka abogado. Doon ako nakutuwa sa mga K-drama na alam mo kasi sa atin, hindi sa ano, alam mo na yung formula sa atin, may mahirap, may mayaman. Yung mayaman, hihirap. Yung mayaman, hihirap, yayaman. Ang lalim na pagkakas. Hindi, totoo eh. Totoo siya. Totoo, di ba? Pero yung sa kanila, yes. kahit anong topic, yun nga, gumawa sila ng isang story about mga abogado na may love story. Pero ang pinanood ko, hindi ako na-alienate sa nakita ko na, oh, galing. Nahook pa din ako. Kasi nga, magaling yung writer nila kung paano sila magawa ng, hindi, inisip mo, ay, ito. Paano nila na-indulge yung tao? Oh, but sa atin, alam mo na na, tawag mo, pati pag nakita mo yung mga, kahit sa, yung mga extra sa atin, alam mo talaga, action, biglang yung mga goons. Yung mga goons yun. Yung mga goons. Oo. Pero, yun eh. Yun, sa akin talaga, ang galing ng mga writer. Ang galing ng mga... Okay. Yung sa mga yeah. production, wala ka nang masasabi, maganda talaga, yung quality. Mm-hmm. Pero kasi sa akin, sa ano, yung writer lang isa sa pinaka mag... Kasi kahit nga walang effects, kahit walang camera trick, kung maganda yung mm-hmm. storya mo, makukuha ko ng palabas. What's your favorite movie? K-drama movie? Nagustuhan ko yung ano, Crash Landing Maki. To You. Yeah. Yung rami nyo. Pinapanood ko sa Netflix. Pinapanood ko kasi yung pamilya ko mahilig. So ako naman, okay. hindi ka naman pwede ilipat dyan. Tsaka sa akin kasi, pati sa music, yung mga anak ko, bahala kayong makinig ng music kasi ganun ka matututo eh, mag-explore kayo. Bibigyan mo rin sila, pero hindi mo pwede pigilan. Kasi pag pinigilan mo, parang pinipigilan mo yung growth nila. So, pinapanood nila, nanood din ako, tapos, natunan. Siyempre, bakit ba ganyan, bakit ganyan. Pero, ang galing ng mga, palabas nila. Madami actually, ang dami namin, yun yung pinagkakaabala namin ngayong pandemic. Madaming K-drama na natutuwa ako. Ano yung K-drama? It's ano daw, Chloe? Anong Chloe? Yun yung ano, yung ending. Sorry, hindi ako nanonood. Si Mrs. Panoorin mo na kasi. Oh, okay, na-curious ako. Sige, fine. Manonood ako. Pati ako napapanood yun sa Netflix eh. Oo. Di ba? Malaking bagay yung Netflix na yan. Ha? Kung without Netflix, hindi ko alam kung paano tayo ano, tatawid yung ano, lockdown dito. Oo. Tsaka isipin mo dati, ang mga artista sisikat lang sa pelikula. Ngayon, hindi nila kailangan magpelikula. Yung mga artista ng Money Heist, ng Breaking Bad, di ba? Yan. Okay na platform din. Paki-flash yung ano, sinabi ni Ga, Park. Wala yan sa village mo, papi. Siraulo. Asawa ko nga nanunood niyan. Hindi ako. Ngayon, ano, pabira kayo. Anyway, sige. Yon. Si Direk, habang nandiyan si Direk. Direk. Oh. So, narinig may ruleta tayo, ha? Bibigay mo lang opinion mo kung ano yung mapunta sa'yo. Okay? Nandiyan pa ba si Direk? At kanyang globe? Delayed. Thumbs up lang. Kung narinig. Okay. Anyway, tungkol pa rin ba ito sa mga K-pop? Hindi na. Ano na to? Ano na to? Ay, nawala tuloy. Oo nga. Kawawa naman si Derek. Okay na. Ayaw mo sila mag-aaw. Derek ha, sorry ha. Wala, gano'n talaga buhay eh. Derek, gano'n talaga sa boring Mondays kapag may nangyayari kapalpakan sa... Hindi namin sinusuportan talaga mga guests dito. Ilaalas ka pa namin talaga dito. Kaya gano'n. Now you know. Alright, si Phey, kay Phey na. Phey, okay. Go. Yo. So yun. Iikot na? Game? Oh, nasa na ba? Wait. Nasaan ka, Phey? Hanapin kita. Wait. Nasaan ba? Ba? Okay. Okay, yan. Game. Papaykutin na? Hindi pa. Go.
Yan. I-pay daw. Oh, pay. US presidency, kung ako may isang sagot niya, wala ako alam dyan. Okay, eh, yun ang opinion mo. Pero kasi ma... Si Paki lang nag-i-enjoy sa music niya na putol-putol. Sa totoo lang. Eh sa akin, dire-diretso eh. Lifestyle. Oh, tumador to eh. Okay. Ano, anong tanong ng lifestyle? Anong tanong dyan? What's your opinion about lifestyle? Anything? Lifestyle. Nothing. Nothing really particular. Nothing wala. Particular. Yep. Anong opinion ko sa lifestyle? Lifestyle ko? Hmm, lifestyle, lifestyle yeah. Mo, lifestyle ng ibang tao. Any topic yan eh. Oo. Lifestyle. Wala ako. Kawawa ka naman tao. Wala ako. Oh, lifestyle mo. Okay, lifestyle mo during... Okay, sige, I'll help you out. Lifestyle mo during the time that you're still on yung mga bar days, pare. Ah, during bar days, iba ang buhay ko niyan. Ang sarap yan, Najay, kung naabutan mo yung bar days niyan sa Hong Kong. Unlimited drinks yan, brother, sa Hong Kong. Eh, di ba? Hanggang sa kakali kayo, gagapang. Hanggang sa... oo, talagang gapangan pa uwi eh. Pero that was the past na, yung bar days na yun. Nag-umpisa ako as a bartender noon eh, sa bar ng mga tropa. Tapos, ayun, pagkatapos ng trabaho. Nagbabanda ka na rin noon? Hindi, nagbabanda. Ano lang naman ako, nakikisali lang sa mga banda ng mga tropa. Nung mga tumutugtog doon sa bar, nakikisali lang ako. So, pero yung ano, mostly, nandun ako sa service side eh, nasa bartending side ako. So, doon ako nangungulit. Tapos, yun yung tamang... nagtatrabaho ka na, nalalasing ka na, nag-e-enjoy ka na, pagkatapos ng trabaho, yun pa rin yung ginagawa mo. Okay. Hanggat sa umuwi ka na sakit na yung ulo, parang a few days ago lang nangyari na sa akin yun. Wala ginawa ko, di sumuka ako dito sa bahay. Actually, yung last Monday, lakas lang inom mo eh. Isang boteng JD ininom mo habang sa ano, session natin eh. Sa show, yeah. Kalahati naman, kalahati lang. Oo, tapos, kasi hindi ka na nagpaalam nung nag-close tayo eh. Umalis ka agad eh. Namumula na. Ayun, yun lang yung lifestyle nung nasa bar days na. Pero ngayon, medyo pandemic ano, lifestyle, wala, bahay lang talaga. Bahay. Wala lahat. Oo. Hindi ko nga alam eh bakit nga yung ibang tao labas pa rin ang labas eh. Hindi pa rin nila, they don't take it seriously how serious yung virus lalo na no. Alam mo ba ano, the latest news here sa amin sa village dito, Maki? There's one positive here just yes, today. Yes, you know? Yeah, I know. Galing, diba? Dito sa Kainta, sa Valley Golf, meron ho. Yun. So guys, yeah. Dito sa Valley Golf, meron ho. Ang masama, ayaw sabihin ko sino. So, hindi mo alam, kakwentuhan mo na pala. Di ba? Yun. Oh, sino next? Follow up lang kay Phey. So you don't want to go back to that lifestyle anymore or you know? Ayoko na talaga. Why? Parang tapos na eh. Tapos na yung face sa akin na yun eh. Tapos na yung buhay kong ganun. So, sobrang ano, masarap siya, makulit, pero mahirap buhay din. Eh, araw-araw. Buhay rockstar. Dapat si Jay tinatanong natin sa buhay rockstar. Ano ako eh? Frustrated ano eh, musician. Musician, no? Oo, frustrated musician ako eh. Kaya, ano eh, ganun ang buhay ko noon. Pero, hindi na, tapos na ako ngayon eh. Tapos na sa phase na yun. Yan. I wanna be a rockstar photographer na lang. Kung nagkakaidan, mahirap na malasing eh. Oo, yan. Yan ang totoo. Ayaw, marami mo pa. Dinerecho ka na lang. Kagabi ba yun? Ano isang gabi? Dalawang araw, iniinda mo pa din eh. May dumaan. Hindi ba? Makakat pa rin ulo mo eh. Oo, 2 days ago lang. Ganun ang ano ko eh. Napasabak ako sa birthday ng pinsan. Baka kaya nga sinasabi mo ngayon na ayaw mo kasi may hangover ka pa. Siguro mo. Konti na lang. Konti na lang. Kaya may baon tayong ganito lagi para tanggal umay eh. Yeah, no, unahin na. Rommel, Maki, unahin na natin si Rommel. Okay. Si Rommel naman. Uy, ano? Colgate yan. Colgate yun ah. Rommel, para sa'yo. Nakita mo naman yung ruleta. Nakita mo naman yung mga topic ng ruleta. So, okay. Yung kay Rommel. Kaya naman. Hairstyle. Dako!
Rommel, baka makakim mukhang tagal ah. Oh, yun lang. Bakit mo palitan? Baka nilalagyan mo nga ng hairstyle yan. Halo ka. Hindi. Hindi. Nag-ano, nag-hang. Alam mo naman, ano tayo, live tayo, so marami tayong nangyayaring mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero, gagana yan, gagana yan. Wait lang. Wait. Nagigising na yung mga tiga Taiwan. Anyway, guys, habang nag-ayos ka, promote ko lang yung t-shirt ni Kuya Jay. Oo. Jay, makikijay mo na ako. Order lang kayo sa www.mrjstore.com. Try ko umorder, papasabay ko kay ano. May papadala kasi dito yung isang tropa eh. May papadala siya na merch niya. Guys, okay, the website is www.mrjstore.com. look at yung ano niya, yung mask niya, actually astig yan. The mask is made of what material, brother? Gawa yan sa mga buhok ng mga tikbalang sa romblon. pag binili ng mask, Mahirapan ako magbenta dito. 100% buhok ng tikbalang. Buhok ng tikbalang. Cotton yan, tapos may pag bumili ka niya, may kasamang tatlong filter pa siya. 2.5 na filter, tsaka sticker. Ah, okay. Ganda ba yung filter? So, anyway, tapos si... Okay, sige. Aray ko lang ito. Tapusin ka lang ito, Mac. So, I'll just show. Kasi may mga pumasok. So, I'll just show yung mga t-shirt. Ito talaga na doy. So, guys, again, yeah, you have two choices ng mga t-shirt. So, one is Mr. J, Jack model nga ito. Yeah, so comes with in different sizes. So yan, makikita nyo na lang yan yung lakap. Saan ka ba nakakita? Siya na yung gumawa, siya na yung nag-shoot, siya pa yung model. Siya na yung model. Oh, one line. Bumili siya pa, na ako eh. Siya na nagpa-promote. Support your own. Then the second shirt is, how do you pronounce this? Stay safe. Oh, okay. Oo nga, no? Oh nga, ngayon ko na doon. Diba? I was trying to pronounce it the other day. Hindi ko ba pronounce it. They say, stay. Tapos ang ganda nyo ulit. It looks like a card. Unang tingin ko, akala ko ano, baraha rin. Alright, so, and the third one would be, my favorite would be the yung hoodie. Pogi nito. Bad idea. Mukhang babanat. Mukhang o-order tayo nito. Yeah, meron yan. Papadala nyo ba dito? Ganito, Faye, okay. Kasi pwede kasi kung marami kang maipi-place para isang ano, padalahan na lang. Kahit si Rommel na magte-take ng order, tapos para siya na mag-order kay Jay. Even doon sa mga tiga-Taiwan, guys, if you want to order this, you could coordinate with Rommel para isang baksakan na lang, tapos isang shipping, mas mura yung shipping kaysa yung pa-isa-isa. So para ano. Kasi nagtatanong ako yung ano 3,000 yung ano eh papadala dito. Isang box. Isang box. Edi punuin mo na, 'di ba? Yan. So just we'll help you. Don't worry, Jay. We'll try to help you out sa pag-take ng order. So yung grupo na bahala. Tapos siya na si Rommel na. Basta pagbayarin mo si Rommel pag kumuha ng produkto, ha. Siyempre. Ay, Jack, bago. Ayan, hindi na ako magpapaka-polite niya. Sabi ko talaga totoo, huwag mo pagkatiwalaan niya. Lawala. Diro lang. All right, guys. So that's the name of the website is www.mrjstore.com. Yan. And again, mamaya yung mga marami pa siyang ano. Nagulat nga ako, dami niyang ano. All the while, akala ko yung tattoo. And ganda the t-shirt. Yung baraha. Mm-hmm. Saka ano yun. Ang gumawa kasi ito. Kidding aside. Artist yung gumawa. Pag na-dedo yan, mas mataas ang presyo niyan. Hindi yan generic na pinrint lang ng kung sino-sino. Ang gumawa, siya rin nag-design, di ba? Artist. Diba? Ang mga nagtahin niya, mga tiyanak. Alam mo, dapat nilagay mo sa description gano'n. Mas may beta pa yung humor. Ito part na 100%. Alam mo sila mag-isip. Eh. Nandun sa label, anyway, no? Sa label, handmade by Chanak. Rommel, ito yung ano mo, ito yung topic sa'yo. Napakadami naman, ano yan? Para sa'yo. Ba't sa kanyang dami? Napakadami.
Walang yaka. Ayan yan. Ayan yung topic. Sige, ayan. Rommel, ayan yung topic, ha? Ang dami sa kanya. Ano to? Wag ka, mahiya ka ha, lahat sumasagot ha. Ayan. Ano to? Someone you will always love them or do you think love can ano fade away? Ano to? Ano daw? Basahin mo nga, Maki. Ang late, Maki, hindi ko makita. Do you think once you love someone, you will always love them or do you think love can fade away with time? Na ano ba naman yan? Napakahirap naman ang tanong mo. Nakakayak, nakakayak. Talaga. Bakit ganun? Lahat kami sumagot na. Go. Wala ka alam. Nakita mo naman yung nakita mo naman yung subject nila. One word. Bakit ito sa akin sa sentence ka? Garapalan to, Maki. Garapalan to. Ha. Go. Sagot. 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 No comment ako dyan eh. Talaga is kasi bakit love eh. No comment ako dyan. Pabira ano, wala kayo. Tignan mo si Jay, sinagot niya yung topic niya. Si Phey, sinagot niya. Ikaw, hindi mo masagot. Ano ba yung topic yan, Maki? Sige nga, pakiulit ka, buwisit ka. Sabi, do you think once you love someone, you will always love them or do you think love will fade away with time? Siyempre, if I love someone, hindi magbabago yun. Habang tumatagal, lalo sumasarap yan. Kasi parang alak yan eh. Ganun lang yan. In English na. Sinaulo ka, Marco. Sinaulo ka. Buisit ka talaga. Guys, gusto nyo pa ba sumagot ng isa pa si Romel? Kasi ang bilis nila sagot eh. Hindi mo. Medyo maikli yung sagot niya. Medyo simple. Gusto mo ba sumagot ulit si Romel? Ang isa pa. Hindi, natama na yung special ni Ruleta. Ang daya-daya mo. Ang dami pa. Sabi ko lang, isang piraso, one word. De, pare. Isa pa, para kay, ano, para kay Boss J. Pare, isa pa, sagutin mo na lang. Isa pa. Para, oh, English rin. At saka English all. Oh my God. Ayan. Isa pa. Okay, ayan. Maki, dalian mo naman yung topic mo. Parang awa mo na. Nakakatakot yung mga question dito na babasa. Oo nga eh. Parang ngayon. Ay, wag doon. Isa pa. Ang gara naman ng mga question mo, Maki. Ano ba naman to? Hindi yan. Okay, iba. Do you still like what you love about your partner and why? Yeah, nakikinig si ma'am niya. English, ha? Si medyo magulo yung linya. Hindi ko maintindihan. Sorry. Ano ba ito? Uy, lolo ko ka. Sagutin mo na. Para matapos na tayo. Nag-love ka dyan. Sagutin ano ba naman ito? Bakit napakahirap naman ng mga tanong mo. Walang yaka ka naman eh. Isa lang eh. Go! Okay. Let me answer that question. You know, guys. English na. Hindi. Joke lang. Tagalog na lang. Sige. Ang hirap, Maki. Loko nga talaga. Hindi kasi ako, ganito. Nothing in particular ako when it comes to the physical appearance of a lady. Kasi I'm more particular on the inner. Ba't nakahawa ka sa dibdib? What do you call it? The breast? The inner characteristic or the virtue of a person. Oh, virtue. Mga ganun kasi ang ano. Kasi
ang inaano ko kasi yung mismong pagkatao nung isang siyempre nung mahal mo, di ba, ganyan. So ganun lang. Ayun ka talaga, Maki. Pinahirapan mo ako eh. Bulid ka. Makakabawi din ako sa'yo. Ayun ka talaga. Tingnan ko sino yung tuwa-tuwa. Yan ang may pakatao. Anyway, sige na. Okay. So, guess ano? Hindi na, tapos na natin. So, I figure it's time to close this show, guys. Oo. Again, Sir Jay, para maraming salamat. Jay, any parting words and inspirational for kapwa artists natin photography and people who are still having a hard time coping up with the current situation natin? Ano bang magandang ano mo sa advice natin? Una-una, maraming salamat, sir. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you talaga. Sobrang nag-enjoy ako. Dapat next time ako, pero... Polite. Polite ka na lang ba? Polite. Salamat talaga. At yun na, supportan nyo yung www.mrgatestore.com. Yung 55 tinta, yung kumagsumag pa tato. Yes, Ibarat Kusina sa La Union. Yes. Yung mga nag-vape. Yung Sir J Juice, tsaka yung Vape Lounge. Meron din ako mga isda minibenta, Trio Jack Aquatico, yung Facebook page. Ah, meron din. Okay. Isda na. Okay. Tapos sa mga taong, huwag kayong masyadong kampante kasi pag lumalabas ako, pag suppliran ako, ibang tao parang wala na sa kanila yung pandemic. Kung hindi para sa sarili nyo, kahit para sa kapwa nyo na lang. So, mag-ingat kayo lagi. Mag-vitamins, mag-exercise, tsaka yung mga kaibigan nyo, lagi nyo kakamustahin kasi nga madami yung mental issue ngayon. Madaming mga nalulungkot, maraming mga may pinagdadaanan. Kamustahin nyo lang yung mga kaibigan nyo. Minsan, simple kamusta lang, makaka-save kayo ng buhay ng tao. So, ayun, maraming salamat sa inyo lahat. Stay safe. Sana okay kayo lagi. Thank you very much. Thank you. Salamat, Sir Jay. Salamat. Nilupet. Mga boys, I wanna say goodbye to our idol. Tandaan nyo, hindi na mauulit to. At isang taon lang ako. Sabihan nyo lang ako pag pwede naman. De, pero ano, I really want to, kung meron kang uulitin man, I want to play around with the idea of knowing the artist side of Jay, kung paano nagano. Kung baka parang, it's your, parang, alam mo yung CNN na 60 minutes of your profiling ng artist side mo. Paayusin natin yung schedule. Paayusin natin yun. Sige, yun. Ayos! So again, guys, thank you, big thank you, big thank you to Poging Jay. And then yan si Direk Chris, tinatext ko siya kanina na yun nga, kung kayang umabot. Yeah, Boss Jay, if you wanna go, okay na. Thank you very much po. Thank you, Sir Jay. Thank you, Boss. There you go. That's Jay Contreras of Kamikazee. Bigyan natin ang kwarte ng music. Buti na lang, may screenshot ako. Meron ta. Oh, ano ngayon? Tama ba ako pag mamalaki mo tong episode na to? Oh, yung mga kilala ko na taga Hong Kong, kung Pilipinas, ha, nakita nyo naman sino kausap namin. Kausap niya si Jay Manalo daw. Jay Manalo. Jay Manalo. Yeah. Okay. Audio, kaya ba ng pure audio? Pag pure audio lang, hindi ka na de-delay. De, alam ko na ki. Okay na. Yun. Sige. Okay. Balikan natin lahat ng na miss out. Sige. May ayusin lang ako dito, ha. Sige. Maki, go. Tuloy mo. Go. Sige. Direk, okay. Doon po tayo sa doon muna sa sa support nga pagdating sa Philippine industry sa movie, sa K-drama, yan, comparison. Okay. Honestly, yung mga K-drama na papanood natin, ang gaganda talaga eh. Well, supported kasi halos ng government 'yon, tsaka yung budget, meron silang sa time. Syempre, yung market kasi nila, talagang target nila. Okay, dito sa Pilipinas kasi, alam mo, isang nakita kong problem sa Pilipinas, bukod, hindi naman, kasi ayoko mabash, pero kasi, may mga story talaga akong medyo, medyo na, sa mga sumusulat, na medyo naulit na. Alam mo, nire-recycle lang. Ilang medyo? Tapos, ano talaga? Marami.
yung boy meets girl, girl meets guy, oh. Tapos aawayin si boy, mag-equalize sila, tapos ending, magkapakasal oh. sila. Laging ganun eh. Correct. Hindi, magkakaroon naman ng twist. Yung anak. Yun yan, magkakaroon ng twist yun. Magkakaroon ng twist, magkakaanak, tapos yung pala kapatid pala nung isa, ganun. Oh, yan ang mga hilip mo, Romel. Yan ang yung honestly, at least sa'yo nang galing, ano? Kasi pangit pag sa akin nang galing. But isa pang reality. Wala nang kantahan eh. Yung... Buti hindi, totoo. Yung minsan talaga kasi yung iba namang story, ako ulitin ko, ah, maraming magagaling na writer sa Pilipinas. Maraming magagaling talaga. Pero minsan may nakita talaga ako na parang, alam mo yun, yung may pagka... may pagkatanga yung story. Hindi, sabi nga, diba, sabi nga ni Jay kanina, diba, sabi nga ni Jay, ang story nga daw, it's, ano man, sabi niya, mayaman, mahirap, mayaman, naging mahirap, mayaman sa mahirap, tapos yung mahirap, gumante dun sa mayaman, so ang ending, pareho lang pala sila magkapatid. Pero hindi kasi, alam mo, ang take ko dyan, kasi, they keep on doing movies here, which is relatable. Yun yung pinaka siguro term, relatable, that they could relate to. Reality. Ito muna tayo. Ang reality, ganito yan eh. Actually, may isang artist ha. Ito, sikat na artist to, komedyante. Gusto niya mag-upgrade ng joke. Hindi ko na sabihin kung sino at kung saan network. Doon sa palabas nila, gusto niya mag-upgrade ng joke. Gusto niya maging smart na yung mga joke. Okay? Okay. So, syempre, sabi ng network, eh, bago natin gawin yan, siguro kung mapapanood nila ito, alam nilang sila yun. Pero bakit ang gawin niya? Rommel, Maki, matindi yan. Showbiz yan. Maki, disclaimer. Opinion ho ng director ho yan. Ha? Hindi namin opinion. Huwag niyo kami gerahin. So ito. Actually, so yun nga. So nagpa-survey. Gusto nga itaas kasi ng komedyante yung mga joke niya. Smart joke. Gusto ko. Parang foreign. Kailangan ng joke natin. Medyo smart joke. No, parang slapsticks na nagbabatokan lang tayo dito. Okay, siyempre, si network, more on, siyempre, business ito eh. So, nag-survey. Lumabas sa survey, lagpas 60%, lagpas 70%, slapsticks ang nakakatawa sa kanila. Hindi yung mga smart jokes. Kaya, nag-stay sa ganun. Okay, that's one. Pero another is, honestly, isa pa eh, yung mga science eh. Alam mo, yung isa pinababayaan ito ng mga ano, yung, di ba? Kunyari, may isang mabigat na bagay. Nahulog sa isang sa lupa o sa semento, makikita mo, alam mo yon yung pagkalubog ng isang astronomical event, eh parang hingukay lang ng pala. Alam mo yon yung parang hindi siya scientifically, medyo matalino, alam mo yun. Di ba? Yun talaga yung napapansin ko, sobrang, alam mo yun, parang ano tayo, ginagawa tayong bata in some point, di ba? Parang may pagka... Kaya nga sabi ko, alam mo, minsan sinasabi mo na kasama ko, basta, yung sama mo sa akin, hindi masyadong mahilig sa kamote, ha? Baka mahilig sa kamote. Kasi bawal sa... meron ako direct, meron direct isang scene. Isingin ko lang to. Go. Sige. Okay, ito. Kasi narinig ko kanina si Ana Silvia sumagot tungkol sa love life, di ba? Baliwala sa kanya yung itsura, baliwala sa kanya yung mga monster. Sasamantalay ko ito. Mabilis internet ko ngayon eh. So alam mo yun, ganun, sa akin din, ganun eh. Alam mo sa akin, baliwala ang itsura. Baliwala kung hindi ka masyado, hindi ka magaling magdamit. Baliwala kung hindi ka masyado mabango. Ah, ang importante, hindi tayo. Tala, Baki, bigyan mo ka ng isang ruleta yan si Direk. Matindi do sa ruleta ni ano? Ruleta ni ba? Ruleta ni Rommel mo gamitin. Subukan natin kung ano sasagot niya, no? Bigyan mo na, no? Sige. Pabawiin natin nga yan, pabira. Na-miss ko yan, eh. Lobby, di ba? Teka, ha? Ina-ice ko lang. Ito. Dapat nga si Direk ang magdadala ng showbiz ng celebrity. Ayun. Wala eh. Kung nakataon, nakakahiya ako. Walang yung internet. Tapos iniwan mo sa amin celebrity. Pabira, basta. Ayan. Oh, game. Kung nakataon, Direk, yari ka. Ito. Ayan, Direk. Kita. Go. Kaikutin ko na eh. Wait. Di pa nakikita. Ikaw naman eh. Yan. Game. Yan yung mga topics. So, ruleta, ha? Sige. Sige.
Oh, yan, Direk. Ang tanong. Pakiulit. Okay. Pakibasa nga. Okay, sagot. Ilagay mo yung screen. Ilagay mo ako sa screen para maganda. Yan. Okay, ang sagot yan. Sanay na sanay eh. Ang bihira. Do you have to... can you be friends with your para past lover? Ganon? Sige. Okay, actually, depende na sa tawag mo yun. Kasi ganito yan eh. It's a norm. Ewan ko lang kung norm yun. Pero nagiging parang ano yan eh. Nagiging basic. For example, no, wala na kayo. Okay, nagsila. Di ba? Nagka-problema sila. Magri-ring ang phone mo. No, hindi ko alam kung tawag doon. Based on personal experience. Direk, kung friends ba yun? O mag-aamuyan lang kayo? Hindi ko alam eh. Total, wala na rin namang mawawala. Pero seriously, pwede naman. Ang problem kasi sa part na pagiging friends sa side ng babae, 'di ba? Mm. Kasi yung sa side ng babae mabigat sa kanila 'yon eh. 'Di ba? Kasi sila na nilalaban. Direk. Ano ha? Oh. Hold that thought ha. Oh. Baka antihin mo ano, makikilan yung may DJ? February 8. Feb 8. May tatandem ako sa iyo na ano, mukhang ang magiging ano natin, basta i-brief ko sa iyo, mukhang maganda tong kasi ang ganda ng mga love advice, so magtatandem kayo, mag-a-advise kayo ng mga pero na tayong gagawin. Ilulutuin ako. Sige, continue. Huwag ka mag-alala. After this usapan natin, pupunta ako sa Globe bukas, magpapapalit ako ng fiber ng puta. Kailangan maayos yung bawal pala magmura, pero maayos yun. So, okay lang. Pero sa friends, di ba? Mm. So, yun nga, sa side ng babae, mahirap kasi yun. Lalo na kung may boyfriend siya, malaman na nakikipag-usap pa sa'yo, nakikipagkita pa sa'yo. Alam mo yun, syempre, ano yun eh, ano, delikadesa na lang sa side nung, alam mo na, hanggat maaari, wag na. Kasi mahirap maisip yung mga bagay na tapos na yun, alam mo. Ako, yun ako, kasi religyoso talaga ako sa totoo. Madalas kang lumuluhod, gano'n. Hindi. Para kayo. May takot ako sa Diyos. Saglit lang. Malinaw yun. Mm-mm, malinaw na malinaw. Oh. Ganun talaga. Oh, yun. Yes. Oh, diba? Samantalayin natin ito. Oo nga eh. Habang may globe pa. Pamihira ang globe ha. Pero bago tayo tumuloy ha. I need to promote this. This is product placement natin. At nagtrabaho muna ako. Pambira. Meron na ganito boring my days. Nagtatrabaho na rin tayo. Okay, guys. Saan na ba yun? Ako, nawala na yun. Ah, anyway. Here. Guys, oops, sorry. Yun. Pakita nyo, ah. Slow burn mini. Oh. Yeah. Slow burn madila. Sorry. Yeah. Yan yung ano, pare. So, it's a creative, delicious, fresh, and ano, carefully prepared by whom? Chef. Chryso? Is it Chryso? Chryso Morales, yeah. Chryso Morales. Shrimp. Okay. So I haven't really tasted it. It's a friend who, so tatry pa lang namin. So yeah, ribs, shrimp, and truffle umami rice, brother. So, Slow Burn Manila. So you can check them out on facebook.com/slowburnmanila and also on Instagram, Slow Burn Manila. And it's not that expensive, guys. Smoking ribs, isip tupil, blah, blah, blah. So you should try that. Mukhang masarap siya. So may potential yung pagkain. All right. Ayos. Oh. All right. Wala na ako iba. So but okay. Back to you na ta. Yeah. Okay, balik tayo kay Direk. Okay, Direk. Yan. Game. Yan. Ano to? Okay, dun sa ano nga yun nga, 'di ba? Nabanggit na nga yung sa concept tapos yung sa ideas na pwede naman pala dapat mag once a week na lang yung episodes, mag-release ng episodes.
Ano ba reason, bakit nga ba naging trend dito sa Pilipinas na pag gumagawa ng mga, sabi na natin, series or TV series, laging every night? Gusto ang episode is weekly episode. Ay, daily episodes imbis na weekly. Okay. Hapak ng rating. Delay oh, direct. Okay. Ganito yan, ganito yan. Actually, naging trend na nga. Una, naging trend na nga siya na parang may drama-rama sa hapon, then sa gabi. Kasi nga, usually kasi, ang sa Pilipinas, marami kasing nasa bahay palagi. I mean, pag sinabi kasi yung Pilipinas, maraming housewife, maraming mga, alam niyo yun, mostly nasa bahay. So, tinitake advantage yun. At saka kasi, pagka daily yung show mo, mas magiging household name kayo. Alam yun, kesa sa once a week lang. Iba yung daily eh. Yung daily, malakas ang dating nun eh. Matatandaan ka, madali lang, makikilala lagi artista kasi araw-araw kang nandyan. Diba? Iba yung once a week eh. Iba yung araw-araw nandyan. Natatalo yung kanyari. Ikaw, may kasama ka. Diba? Kanyari, may kasama ka. O yung team song din, tama yun. Tapos kanyari, meron kang girlfriend. Diba? Nagtatrabaho ka, once a week lang kayo nagkikita. Maaaring matalo ka nung tambay kasi araw-araw siya nandyan. Ay, ano po, may paho, may sundot pa. Humahabol ka sa tapon. Isa pang tanong, bakit pag gumagawa ng movie title, yung title ng movie, kung ano rin yung title ng theme song, di ba makaisip ng medyo mas unique, mas malalim. Yung sinasabi ko kasi, kasi ang target nila, talaga, yun nga yung market eh, straight to the point eh. Alam mo yun, may mga time nga, alam mo, hindi ko nga rin ako makapaniwala sa mga bagay na nakikita ko sa mga kasama ko dito na lang sa bahay, na kinikilig. Hindi ko maintindihan ba't kinikilig eh, pero alam mo yun, so, iba yung market talaga eh. So, depende talaga yung produkto mo sa market mo eh. Yun talaga yun eh. So, yung title, straight to the point. Oh, eto, kunyari, sa'yo, ako ay sa'yo. Ako ay sa'yo na rin. Ganun na lang. Mahirap mag-sino ka man. Ako talaga may maraming tanong dyan eh. Direk, ito pa. May isa akong napanood na scene. Actually, ginawa siyang meme sa buong ano eh, sa buong social media verse eh. Yung scene yun? Na, hindi ko nababanggitin kung saan kasi ayo. Malalaman na naman. Kunyari ka pa tatakot, pabira ka. Sinimula mo rin eh. Yung scene na yon nagbabarilan yung dalawang buntis. Ang gamit nila, Nerf gun. Tapos parang makala mo naman nakakasakit ang Nerf gun. Eh di ba styro yun? Tsaka ano? Parang alam ko yan ah. Parang alam ko yung... tapos, alam mo, mga type ng music, movies ni Mark. Eh. Paro-paro kayo na type eh. Kaya ka... Ano? Paano po masasa ano yun? Paano po masasa sa storyboard at saka sa director yun na ganun yung gagawin? Ano meron doon? Honestly, ito pa, hindi lang yan. Alam mo yun, yung sinasadya nila talaga eh. Alam mo, ang uso ngayon yung mas nakakainis eh. Ito, may mga show sa tanghali, pansinin mo. Ganito kasi yan eh, may one time na hindi nila sadya, di ba, nagbatuhan sila ng itlog, magkalapit lang sila eh. Nag-trending eh. Kaya ngayon, yung palabas ng palagi sila nag-aaway. Lagi sila nag-aampalan. Tapos may matutulak sa putik yung kalaban, di ba? Tapos babawian siya sa kabila. Ganun eh. Parang nag-trending kasi sa atin yung ganun. So, basically, hindi lang din kasalanan nung gumagawa eh. Kasi nga, yun yung nag-click sa atin eh. Yun, diba? So, parang, alam mo, yung parang fake news, di ba? Click na click. Pena. Ayan na. Di ba? Maraming peke. Oo, yun. So again, nandun nga. So tama yung sabi ni Direk. Yung mga manonood kayo naman, angat naman natin ng kahit konti, 2021 na, yung mga pinapalabas sa TV, ano pa rin eh. Ewan ko. Kaya na ako nanonood ng loob. Ako nag-enjoy ako manonood ng mga ano teleserye. Kaya tayo nababash, Maki. Again, the views and opinions of the guests and the host do not necessarily kayo yung sasabi, pagkatapos na sinabi, pag nagko-COVID na kayo, pambira kayo. Park Productions and its management. Opinion lang. Di ba? Ano pa? Romel, follow up! Dapat i-highlight mo yung
the views and opinions of the guest and the co-host. Dapat sinabi mo ba yun? Beyond ball mo tayo. Pero ano, Direk, ano, let's go back to photography in general tayo. Siguro naman napansin mo ang nag-iba yung generation, no? Iba na rin ng mga generation ng nasa field natin. So iba. Nandiyan pa ba si Direk? Nakukuha pa ako. Oo, nandiyan pa, nandiyan pa. Nandiyan pa. All right. So So what's your take about iba eh okay. Yung the way hindi na iba yung pagiging professionalism na ngayon nung mga artists or let's say mga kapwa nating photographer. What's your opinion about yung professionalism? It could be business or kung anong whatever ano mo opinion mo lang. Kaya pala mga ayun na nga naging professional business. Anything na ganyan eh. Pag gusto mo maputol si Direk, talugin mo na yung matinding talug eh. Pag kalokohan, hindi siya pinuputol eh. Pag seryoso, pinuputol siya. mukhang may susugod talaga sa opisina ng Globo. Ay, putol. Ito yung masabi ko sa'yo eh. So, Sir Mark Flora, thanks for watching. Again, ako ba, go si Bajo, thanks for watching. Guys, talagang, ano to, save. Wala na naman ako. Oh, yun na ulit. Ayan. Ayan. So, go! Nakuha mo ba yung talog? Nakuha mo ba yung talog? Ano ulit yung question? The question is, the question is all about your take on professionalism ng current generation ng mga photographers ngayon. And videographers. Sa business side siguro. Do you have that? Meron ka bang sentiments or any opinion about it? Oh, okay. Well, kasi ngayon, honestly, medyo iba na yung trend, no? Kasi kaya tinawag na trend. Kasi, okay, kasi ang dami talaga ngayon. Sobrang dami. Okay? Number one, madali na kasi nga mabili yung camera dahil mura na. Kaya na ng karamihan. Ang kalaban kasi dito nga is mas maingay. Diba? Yun tako rin, nakakaunti lang yung laman. So ngayon, parang lumalabas, sila yung nagiging trend. Sila yung nagiging standard kasi mas maingay nga sila. No? So, yung mga pati pagsasalita, nakikita ko sa mga comments eh, pati pagsasalita, pati yung iba, natuto ng tatlong basic, nagtuturo na. Nagsiseminar na rin. Nakikita ko talaga, tinuturo, nagtuturo na, teko lang. Diba? So, anyway, yan ang very dangerous na pangyayari ngayon. Kasi pwede ka makakuha ng mga maling information, mga maling standard na yuto, it's a standard kasi marami silang gumagawa nun, di ba? At saka syempre, dahil nga yung breeding, yung environment, naiiba, kasi nga, masyado nang marami, iba-iba na yung tao, iba-iba na yung nasa isip, di ba? Iba-iba na yung mga natutunan, iba-ibang pagpapalaki, di ba? Iba-iba kinakain. So yun. So, may sumingit doon. Yung mga tao na talagang nandun pa rin sa standard na talagang okay, pag tinawag mo yan, ito yung output. Pag pinangakuan ka, 1 week, ito po, sasubmit namin, 1 week talaga. Maraming ganun eh. Next week po, sasubmit namin. Pero puta, 2 months na, wala pa. Something like that. So, and yung iba, makikipag-compete sa presyo, ibabagsak sa presyo nila, na they thought okay sa kanila yun, di ba? Magiging mas marami silang client. Yeah. Maraming ganun eh. Pero this time, hindi ko naiintindihan ko naman this time kasi nga survival ngayon, no. Pero at least remember lang lagi natin yung limit, 'di ba? Yung limit. At saka syempre sa nga ng iPhone, 'di ba? Kaya ang yabang nila, hindi sila nag-a-adjust kasi iPhone nga ako eh. Something like that. Diba? Okay. Exactly. Mag-adjust man ako, konti lang. Hindi yung parang, 'di ba? Di ba, kunyari, pasisilip ko lang cleavage ko, hindi ko bibigay lahat agad. Ano ba? Uy, pasisip ka lang. Isiingat mo pa yun. Haba nung din. Di ba? The best. Ganyan ang ano, ganyan ang boring Mondays. Anything under the sun. Anyway, guys, say goodnight to the lake. magiging adult. Hindi na SPG to, maya-maya. Nakikita ko na eh.
Iba na ano natin. Fighting natin yeah, dito. So, ako lang muna wag na magpagte-thank you, Direk. Yep. Ang haba pala ng delay. Anyway. So, hindi, okay lang yan, Direk. Anyway, Direk, maraming salamat sa pag... Pag-anyay. Tag-Englishin ko na nga lang kasi hirap yun. Thank you very much for joining the show on Boring Mondays. Kahit alam ko na nagayon na... Yeah. Sanay lang. May nag-comment. Sarap po ng kari-kari sa tingin. Alam bakit? Itong si Phey kasi nanonood ng kare-kare doon sa TV niya. Yun, no? Kaya may nag-comment tuloy. Sarap po ng kare-kare sa TV. Sarap po ng kare-kare sa TV nakita dito. Amir. Pati iba ba naman yun? Napapansin. Direk, thank you very much for joining the show, Boring Mondays. Alam ko medyo nakaka-frustrate para sa'yo kasi ngayon. Pero Direk, I will do it again. Definitely, we would like to have you again. And alam ko, Kalo. Pero this time around, Romeo would be calling you and try to assess you kung kailangan lang sunugin yung bahay mo at lumipat ka ng ibang location. Thank you for being a support. Diba? Yan. Diba? Pero Nikon, bekene men. Support tayo. Diba? Oo, yun na naman. Oo. Hindi pa tayo nagtatapos ang bye-bye, nilayasan ka tayo. Baka may nanonood na tiga Nikon. So, pag-inis. Bekene men. Sabihan natin si Direk panoorin niya sa YouTube yung replay version para at least kahit pa. Guys, I think I've received an email pero sa ano ko, sa other email ko, sa PM ko, anong inbox ko na iba? Kaya i-clip ako sino yung... May kung pwede daw siya mag-send. Okay. Dervis Gozun, if you're still here, just send in your image. I'll process it next show, definitely. If not today, not tonight, definitely. So, ano na lang, just send it here. I'll process it, okay? Okay, ayun. Oh, Rommel, ikaw? Ako? Ayun, maraming salamat, guys. Medyo... hindi tayo nagpapakita sa social media dahil sobrang busy sa trabaho. Yun ang aking pinagkakabalahan, yung pasensya na kayo. Pero sulit most, yung gabi ngayon. Sulit yung gabi kaya, ngayon. Kaya papasok-pasok pa tayo sa... Pero sulit yung gabi mo sulit, ngayon. Sulit yung gabi. O, di ba? Hindi na sulit yung gabi. Ayun yun, dami nating magandang bisita eh. Hindi na, hindi. Di ba? Nagsimula kayo. Ayun, so ayun guys. Pagka nakaluwag-luwag ulit tayo. Sige, mukhang pinuputol ka na rin ng globe. So yun, maraming salamat sa mga... Oo nga. Pero maraming salamat sa mga manonood, guys. Hindi ko kayo makakalimutan. Maraming salamat sa inyo. Para nagpapaalam ka na. Rommel, alam mo yung Rommel, alam mo yung nagtatrending nun si Cesar Montano na may dumadaan sa likod niya na may nakahubad na ano. Ikaw kanina meron eh, nakailang beses na siya dumaan doon sa premise. Sino ba yun? Ipakilala mo na yun. Oo nga. May dumadaan-daan dyan kanina pa. Lalaki. Dapat yan sasabihin ko, happy birthday nga pala kay kumpare. Anyway, okay, Phey, about Phey, your turn. Ayun, wala si Direk. Yun, salamat ulit sa pag-imbita. Ayan na, surprise yan ha, sabi ko sa iyo eh. So, para sa iyo yun, brother. Talagang kumain. Hot pot ang pagkain namin ngayon na kailangan nasa table ako pero pinagpapa-deliver na lang ako dito sa kwarto para maintay ko yung surprise na yan eh. At pinakita sulit. Mo ba kay Miss Sulet, di ba? O, di ba? At least pwede mo sabihin sa Miss... Actually, nandito si Mrs. na nandyan si Jay, nandito si Mrs. sa gilid, hindi na nandito sa camera. Hindi naman siya sumigaw na Jay Manalo. Hindi siya sumigaw na Jay Manalo. Hindi, ako yung sumigaw ng Jay Manalo. Panalo dapat. Oy, tsaka ano lang ha, paliliwanag ko lang bakit Jay Manalo. Ha? Huwag ka na mag-explain, para ka na si Rommel eh. Para ka ng cheese curls. Huwag ka na. Oo, wala na Jay Manalo. Wala na. Manalo ka na. Antay ko na lang pay yung merchandise na nalabas na nandun yung mukha ni Jay Contreras tapos Jay Manalo. Panalo dapat eh. Sabi ko sana dapat panalo muna.
Ay, nawala na mali eh. Sumabit ang lakas pa ng bunganga ko nun. Ha, ang takambing na maganda doon. Kilala niya, mga kilala mo. Oo. Oh, okay. Kilala ko yung ibang kasama niya sa banda eh. Tsaka yung ibang friends niya, may common friends kami. Okay. So at least you enjoyed. Kasi sabi ko sa iyo, hindi ko nga natanong kanina eh. Yung ano, yung isang kabandmate niya is, yung tatay nun is Edwin Tuyay. Ah! Okay. Yung kabandmate niya na gitarista, si Led. Oo. Okay. Tatay nun si Edwin. Is si Edwin. A very famous photographer. Oh, yeah, yeah. Edwin Tuyay. Yeah, yeah. Oh, yung kabanda niyang isa, yun yung tatay nun. Okay. Ayun, Darnell, thank you very much. So bossing, maraming salamat. Guys, try to subscribe at I need support kahit paano. We're still not earning anything here. That's why. But kung gusto niyo, kung nag-enjoy kayo sa nakikita niyo, Rommel, pasok. Share, like, and subscribe. Yes, kung kayo nag-enjoy, gusto niyo pang magpatuloy ang aming show, you can help us to improve our show. Let's talk. And syempre, email us at parkhere2020@gmail.com. Yun lang. Yeah. Anyway, tapos I just wanna thank the following people na hindi ko pa naisama. So again, sila Tito Angel, Tita Annie. And again, advance thank you to Tita Melay. And talaga, imposing na tawag dito. And Tita, I forgot this name. MMM, letter MMM. Malay. May na naman na sa... Maylin, Tita Maylin. Maylin, Tita Maylin. Thank you very much, guys. Thank you very much. And, of course, Boss GA. Ayaw niya magpakilala. Yan. GM na lang. Sige, Boss. Yahabon ko na rin. Boss GA? Parang kilala ko yan. Moto World Asia happening on January 29, 2021. Sige, I have that. So, wait. Wait. And one of the guests... speakers actually to open on the first day is yours truly, yan, si Sir Parc Cruz. Si Sir Parc Cruz. May time pa, you can still subscribe, just go to the Facebook page of FPPF. Yeah, that's it here. Yeah. Facebook. So register and marami kami yung mga ano, I've already prepared my presentation for this show. Yan. Of course, so for next week, abangan niyo po. Sana matuloy, pero mukha namang ano tuloy na next week, we will have Sir Marc Floro on the spotlight for Boring Mondays. Yan. Yan. Pero meron rin tayo for Feb. Then, ito, huwag niyo kakalimutan. Ito yung kick-off episode for Marc here. Ayan, si Sir Edwin. Guys, sunod-sunod yan. February and March nyo, matindi ang mga in-invite. Puro special episode nyo nangyari. Matitindi. So, abangan nyo. The real deal. For Parc here, we have Sir Edwin Loyola. Yun. Ano pa? Sir. So, Sir si Direk, Edwin. I think I'll just patch in Direk na lang para hindi na siya... okay naman yung globe niya, di ba? Yung globe niya is okay, yes, right? Yes. So, sige, tawagan mo na para makapagano naman siya. Pero yeah, ramdam ko yung ano niya. Ang dami niyang tinatry kanina pa niya sinasabi sa akin eh. Oo, na nagre-restart, tinatry niya lahat para maano talaga eh. Ito na. Yung frustration siya sa globe. Yan, di ba? Baka sabihin ni Direk, sana pala pinatching nyo na lang ako simula nyo. Hindi pa ako napuputol. Hindi na sumagot eh. Yung pala napuputol connection niya pag may tumatawag. Yung pala yun. Hindi, baka nagre-restart niya. Hindi na try niya i-restart lahat yung laptop. Wala na. Mukhang natulog na. Paps, wala na naman sa mall. Ayun, ito. Ayun, yeah. Sir. Chris, you're hello. Live, ha? Pinatch-in na lang kita pa. So, you could say good night and and your words, parting words. Go, go. Ayan. Sige, ready ka namin. Okay. Hello sa lahat. Salamat sa mga nanood. Kahit paputol-putol tayo, alam mo, sa very soon, susuntukin ko lang si Globe tapos makakapag-usap ulit tayo ng dire-diretso. Saka ang dami ko pang gusto sabihin para sa, alam mo yun, para sa ating mga nakikinig, alam mo yun. Mm-hmm. Siyempre yung mga nag-aantil pa na marami sanang matututunan, mas marami pa sana.
kung pangit man o maganda matutunan, pero susunod. Alam mo yun, say thank you kay, alam mo, sa Brother Parc, salamat sa pag-invite sa akin. Biro mo, naka-phone touch na lang ako, balik sa old school. Radyo. Isa na lang akong tinig ngayon, alam mo yan. So anyway, sa mga nakikinig, alam nyo, huwag kayo magsasawa, boring Mondays ha. Kabaliktaran yun, hindi boring to, okay? Thank you very much. Masaya yung Monday. Pero lang. Ayusin natin yung connection mo and then yung susunod talagang Direk, we need your expertise kasi we're preparing. Ito nila, para alam na rin naman tayo, we're preparing a show na parang love advice. Puro love advice. Oh, totoo yan. Marami kasi nagtatanong din yung mga hindi magkaanak, ganun. Pwede yun. Pwede, yun. Sige. February 8. Alright, anyway. Okay, thank you very much. Thank you sa inyo. Salamat yung mga, alam mo na, yung mga best supporting actors nyo dyan. Alam mo nyo, salamat sa inyo, sa mga nakikinig, sa mga nagtatanong. Tanong lang kayo ng tanong. Gusto ko yung mga nagtatanong kasi pag nagtatanong, ibig sabihin gustong matuto yon. Yung mga hindi nagtatanong, yes. Mananatiling ganun na lang sila. May ano pa. May sundan pa rin. Nasa phone touch ko yan. Alright. Sige. Sige, bossing. Dapat pa, sobrang nabitin ako. Pero ano, okay, ayusin natin yan. Kahit kami nabitin. Kahit kami, bitin kami. So, ang raming tayong topic na sana matatakot. Pero, we'll fix that connection. And sunog, walang yaka yung globe talaga. Nakakaya kayo. Sige. See you, Direk. Thank you very much and good night. Thank you, Direk. Salamat sa inyo. Masakit ang puso ko ngayon, pero salamat. Okay. Okay, guys. That's Direk Chris Librojo, NikonPRO. Yes. Yon. Pero we'll still gonna invite him on our feature show. Yon. May mga humahabol pa. Wow, ganda ng cup na RF. Wow, Rommel, may bumati. Miss Karen Ramos Nibre. Thank yes, you. Yes, Miss Karen, ang RF, yan yung bagong labas ng ano, Rufina Patis. Yan yung giveaway sa mga patis nila ngayon, yung sombrero nero. Oh, parang patis yan? Oh, patis yan, pa, galing, di ba? Rufina. Tingin mo yung logo na Rufina, ayaw maniwala. Oh, hindi nga, seryoso sa patis yan? Oo, oh, ganda, di ba? Ticket park ka pa naniwala. Akala ko pang ano, yung mga football, yun, sports. Tennis superstar. Legend, actually. Legend. Rufina. Federer. Roger Federer tayo eh. Roger Federer. Rufina. Po Roger Federer ka. Rufina yan. Kaya inisip ko. So, Phey, any parting words? O, tapos ka na ba? Hindi pa. Kanina. Di pa, kinukwento mo lang yan. Sabi mo lang si ano, yung, pala, sabi mo lang yung nag-explain ka ng mga palusot mo, yung ginawa mo. Oo, nga pala, no. Pero maraming salamat ulit sa pag-imbita. Pang-five na to. No. Hindi ka naman nadibisita dito, so okay ka na. Alam mo, dapat kasama rin sila Doc Franco at saka sila Rommel. Rommel, busy yata. Sila Mondoy, busy na rin. Si Doc, birthday ng dad niya. So, Tito, yes. Tito, happy birthday. Franco, yun again. Happy yes. birthday to your dad. Hope you guys, sana walang hangover. Yun. Yes. And, syempre, yun nga, pahawal na din. Happy anniversary sa ating guest. Hindi na siya guest co-host. Co-host na talaga yun. Mainstay co-host na yun. Happy anniversary to the Palmas. Phey Palma and hey. The other half of Palma. Happy anniversary. 21 years. Happy 21 years. Wow, 21. Yun. Yan, Mel, yan yung ano, goal, Mel. Oh. Wait, may nagpapahabol. Ralph, Laura, ano, Laurel Mondoy. Laurel. Pa-shout out, brother. At next time, ma'am, pasok na kayo, ha? Right, yes. Anyway, guys, again, maraming salamat sa mga tulong. Maki, any parting words? Ako, for everyone, again, the vaccine is starting to be rolled out in every parts of the country, every parts of the world, in konting tiis pa. Tapos, huwag tayo masyado magpapadala sa mga fake news na kung ano-ano sinasabi tungkol sa vaccine. Ang paniwalaan nyo, yung mga doktor, dahil sila ang nakakaalam kung ano ang pwedeng iturok sa inyo at hindi.
yun lang ang punto doon. Huwag na tayo masyadong makisaw-saw sa hindi naman natin alam. And again, keep safe. So still, maintain yung social distancing, wearing your mask and your face shield. Konting-konting tiis na lang. Please. Okay, last promotion para kay Boss Jay. He was here. And Jay Contreras of Kamikazee was here a while ago. Now we'll be promoting his merchandise. So, Rommel Maki, do the honor. So, unahin muna natin to. Okay, yan. Si Pogi, oh. Diba, oh. So, one of his merchandise, www.mrjstore.com. So, is the mask. Na, ang sabi niya, yung mask is made of balahibo ng tikbalang. Buhok ng tikbalang. Oh, tikbala. Tapos tinahi ng mga tiyanak. Balahibo ng mga tikbalang ng tagaroblon. Ay, tama, Jay, kung paano ang hirap namin, paano namin ipopromote yun ng gano'n. Sino ba naman? Look at that. Tingnan mo naman yan. Siya na nag-design. Siya na yung nag-design. It's made of cotton and then my filter. May tatlong filter siya. Alam mo talaga photographer siya kasi tignan mo yung sombrero niya, may highlight talaga eh. Oh. Pero ano siya, magaling sa ilaw, brother. Okay, and bro, yung quality ng black and white niya. Yep. It's galing. Nag-hobby lang siya. Talaga pinag-aralan niya, makikita mo eh. Oh. Hindi, pero sinabi nga niya, di ba? This is this was a surprise to know na yung photography was even came first before the band. Oo, di ba? Eh. Akala natin band na muna bago. Oo, akala ko band, tapos outlet niya to. Hindi. So it's the other way around pala, di ba? Yan. Tapos, so again, that's www.mrjstore.com. So check out the website and find out their merchandise. Next, Rommel, meron. Meron pa tayo. Rommel, natulala na si Rommel. Rommel, okay ka ba? Nadedeling din siya eh, sa Globe. Oops. Globe ito, tapos ito. Today lang ha, inaayos ko lang yung ano niya. Okay, so habang inaano mo yan, ito, may sinabi si... Ay, nawala na pala yung ano. Sino? Si... Miss Karen Ramos Libre. Yeah. Yan. Solid daw ang boring Monday. Solid po. Maraming salamat. We try our best maging solid siya. Without my mga kasama ko, tsaka buti na lang. At kahit paano, may sumusuporta. Kahit mga celebrity, sumusuporta na ngayon. Mm-hmm. Nakakatuwa, nakakatuwa. So, we hope to bring Agamulak next week. Tingnan natin. Nandito na. Ayun o. Si Agamulak ko. Ayun o. Ito, toto. God. Kaya pala yung lumalas. Ito, ta. Sorry, sir. My bad. Ito na. Yan. Okay, game. Rommel, ikaw to. Mel. Nasa na. Wait, here. Ito po. Yan. Ayun o. Yan. So, yan yung mga sample ng mga shirts sa Mr. Ano ba yan? Mr. J. Store. Mr. J. Antok to si Contreras. Kala ko, J Manalo sa sabi mo. Susundan mo pa. So, dalawang klase ho yung shirt na ang dinesign niya. Guys, again, this is not just a normal shirt. It was designed by himself, Jay Contreras himself. Jay Contreras. So it's different. Hindi yan kung sino-sino lang artist ang gumawa. So ito. Mm-hmm. So pag namatay siya, sabi ko nga, mas tataas pa presyo ng t-shirt na to. Alagya ka. Next, and meron pa? Ayan. Ang tawag niya dito, stay safe. Stay safe. Stay safe shirt. Yes. O, diba? Yun. Then finally, my favorite pambira. Yeah, bagay niya. Ang pogi nito. No, imagine mo mag-work. Tapos ito yung mask. Yan. No, may kasamang tatlong filters. Tatlong filters. Mm-hmm. Yeah. And that's it. Exactly, the same filter. PM2.5. Oh, yan. Eh, pasado yan. Yeah. Pasado naman sa standards. All right, guys. So I guess that's a wrap. So guys, to everyone who stayed with us for ano ba, ilang oras na ba tayo? 4 hours. Almost four hours. Thank you very much for hanging around with us, and I hope you enjoyed. Bitin, Sir Chris Librojo, maraming salamat. Bitin, ulitin natin. And to my good friend, Mr. J.
Manalo. Jay Contreras. Jay Contreras. Jay Manalo. Jay Contreras. Kapatid, maraming salamat. We'll keep thank you, promoting your stuff. And Romel and Maki would probably ask. Guys, yung mga gusto mo order out of town or out of the country, just let Maki know or Romel. We'll try to get help para out. Para i-arrange natin. Para. Kasi ka, yes, if you're gonna order, let's say, nandiyan kayo sa ibang bansa, pwede na lang pagsamasamahin. Hindi ho kami papatong, ha? Tumutulong lang ho kami sa ano, business ng mga kapatid lang. So, yun lang. Doon kami sa shipping papatong. Sa shipping ka pa nagpatong. Hindi naman namin kaibigan, hindi naman namin kaibigan yung career eh. So, doon kami papatong. Ayun. So, anyway, thank you again guys very much for watching Boring Mondays Session 16. 16 na tayo mga kapatid. Yeah. And again, thanks. I am Parc Cruz, your host, with me and my co-host Maki Alejandro, Rommel Marcelo, and Phey Palma. Phey Palma. Saying good night. And see you again next week. All right. Right. Share, like, and subscribe. Video out, boys. Share, like, and subscribe. Kaya pa eh.